Good day everyone! Welcome to my channel! Tungayan po natin ang 52 kabanata ng ating kwento na pinamagatang Payment of Debt. Kahit kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video at click na rin po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Pagkatapos noon ay tumalikod siya at tumakbo siya paalis sa harap ni Marcos. Lara! Narinig pa niya ang pagtawag ni Marcos sa pangalan niya pero hindi niya iyon pinansin. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makapasok siya sa loob ng mansyon. Tinutop naman ni Lara ang bibig gamit ang palad para hindi siya mapahagulhol sa sakit na nararamdaman. Umakyat siya patungo sa second floor ng mansyon. Wala na siyang pakialam kahit na tumutulo ang tubig sa katawan niya. Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makapasok siya sa master's bedroom. Nilock ni Lara ang pinto at sumandal siya doon. At hinayaan muli ni Lara ang sarili na umiyak na umiyak. Kahit yata iiyak niya yun, hindi pa din mawawala ang sakit sa puso niya. She was hurt and betrayed by the man whom she thought he loved her. Maya-maya, kinagat ni Lara ang ibabang labi na makarinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto na kinasasandalan niya. Naramdaman niya ang pagpihit ng seradura noon. Lara, let's talk! Please open the door. Narinig niyang wika ni Marcos mula sa labas ng pinto. Lara, please! Muli itong kumatok sa pinto. Iwan mo muna ako, Marcos. Sabi naman niya. I need to breathe. Wika ni Lara. Okay. Narinig niyang wika ni Marcos sa labas. Let's talk tomorrow. But please, change your clothes. Baka magkasakit ka pa. Wika pa ni Marcos na mababaka sa boses nito ang concern. Lalo naman si Lara na napaiyak dahil dun. Tinakpa naman niya ang bibig para hindi nito marinig ang mga hikbi niya. Hanggang sa narinig niya ang mga yabag paalis sa labas ng pinto ng kwartong kinaroroonan. Nanghihinang napaupo naman si Lara sa sahig, nanatiling nakatihip ang palad niya sa kanyang bibig at tahimik siyang humikbi. Ilang sandali din siyang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa tumayo siya mula sa pagkakasalampak niya sa sahig. Mabibigat ang mga hakbang niya na naglakad patungo sa kabinet para kumuha ng damit na ipapalit niya sa labasang damit dahil sa ginawang pagbagsak sa sarili sa tubig. Pagkatapos nun, humakbang na naman siya patungo sa banyo para magbihis. Nang matapos ay lumabas na siya at humakbang muli patungo sa kama. Umupo siya sa ibabaw noon at tumitig siya sa kawalan. Hinayaan lang ni Lara ang luha sa mata niya. Baka sakaling magsawa iyon at kusang tumigil iyon sa pagpatak. Ilang minuto din siyang nasa ganoong posisyon at nang matuyo ang buhok niya, humiga na siya ng kama at ipinikit ang mga mata. Ilang minuto siyang nakapikit hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. At nagising si Lara ng alas 3 na madaling araw na parang hinahalukay ang kanyang sikmura. She wants to vomit. Mabilis naman siyang bumangon mula sa pagkakahiga niya sa kama at patakbong pumasok sa loob ng banyo na makaramdam siya ng pagsusuka. Lumapit si Lara sa may sink doon at sumuka siya ng sumuka pero wala namang lumalabas sa bibig niya. Puro laway lamang iyon. Nagpakawala si Lara ng malalim na buntong hininga. Binuksan naman niya ang faucet doon para sana magmumog. Pero maya-maya ay natigilan si Lara nang may ma-realize siya na naramdaman niya sa sandaling iyon. Nag-angat siya ng mukha at napatitig siya sa refleksyon niya sa salamin na naroon sa harap niya. Napansin niya ang pamugto ng mga mata niya at pamuhatla na mukha niya sa sandaling iyon. Hindi na naman niya inintindi yun. Mabilis naman niyang binilang ang araw. At hindi ni Lara napigilan ang manlaki ng mga mata sa realisasyong sumabog sa isip niya. Napaawang ang labi niya. Hindi naman siya nadidelay dahil regular na dumadating ang period niya. Hindi lang niya napapansin yun dahil nakafocus ang atensyon niya kay Marcos. Nawala yon sa isip niya. Naalala din ni Lara yung mga araw na palagi siyang gutom kahit naman kakakain lang niya. Yung mga cravings niya, yung may gusto siyang kainin na hindi naman niya alam kung ano. Yung mga kakaibang nararamdaman niya sa katawan at ang pagsusuka niya sa sandaling iyon, lahat ng nararamdaman niya ay senyales ng isang bagay. It is possible that she is pregnant. Napayuko naman si Lara para tingnan ang tiyan. Hindi rin niya napigilan ang pag-angat ng isang kamay patungo doon para haplusin iyon ng wala pang umbok na tiyan.
Hindi din Lara napigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Sigurado si Lara na buntis siya kahit na hindi pa siya nagtetest ang sarili. At kahit na hindi niya itest ang sarili, sigurado talaga siya. She is pregnant. Nandiyan ka ba, baby? Sambit ni Lara sa garalgal na boses. Sorry kung hindi agad nalaman ni Mommy. Hingi niya ng paumanhin habang patuloy niyang hinahaplos ang tiyan. Patuloy din ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Umiiyak siya hindi dahil nalulungkot siya sa isiping buntis siya. Umiiyak siya dahil sa kapabayaan niya. Hindi kasi siya nag-ingat kagabi. She was careless at hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa baby niya dahil sa kapabayaan na ginawa niya. Don't worry, baby. Puprotektahan ka ni Mommy. Sambit ni Lara. Lara, anak, kakain na. Narinig ni Lara na tawag sa kanya ng mama niya sa sandaling iyon. Dahil bukas ang pinto ng kwarto niya, dinig na dinig niya ang boses ng mama niya na galing sa kusina. Okay po, mama. Sagot naman niya. Tumayo na si Lara mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama. Binitbit niya ang tinuping damit at inilagay iyon sa kanyang drawer. Pagkatapos nun, lumabas na siya ng kwarto. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad hanggang sa makapasok siya sa maliit na kusina nila. Nadatna ni Lara doon ang mama niya na abala sa pagpiprepara sa mesa. Si Papa, Mama? Tanong ni Lara nang hindi niya makita ang papa niya doon sa kusina. Sumulyap naman sa kanya ang mama niya. Lumabas lang saglit, may binili. Sagot nito sa kanya. Nagpapasalamat si Lara dahil medyo nakarecover na din ang papa niya mula sa pagkakaatake nito sa puso noon. Pero mapapansin pa din na galing ito sa sakit dahil kapag naglalakad ito ay medyo paika-ika pa. Medyo utal-utal pa din ang pagsasalita nito. Ah, sambit naman niya. Akmang tutulungan ni Lara ang mama niya sa pagpiprepara sa mesa nang pigilan siya nito. Ako na dito, Lara. Maupo ka na. Sabi nito sa kanya. Kumibot-kibot naman ang labi niya. Pero sinunod naman niya ang sinabi ng mama niya sa kanya. Nitong makalipas na araw, ayaw siyang pagkikilos-kilosin ng mama niya sa bahay. Humila na si Lara ng silya at umupo na siya sa harap ng mesa. Sakto namang pagkaupo niya nang pumasok ang papa niya sa loob ng kusina. Oh, pa! Saan kayo galing? Tanong ni Lara dito. Diyan lang, sa labas. Sagot naman ito sa kanya na magtama ang paningin nilang dalawa. Binilhan kita ng mga prutas. Sabi nito sa kanya. Kailangan mo to para lalo kang maging malakas. Dagdag pa na wika ng papa niya. Pagkatapos nyo, inabot ito sa kanya ang hawak nitong plastic na naglalaman ng iba't ibang prutas. Kinuha naman ni Lara iyon at inilapag niya sa mesa. Salamat po, Papa. Sabi niya dito. Isang tango lang naman ang isinagot ito sa kanya. Kinagat naman ni Lara ang labi sa sandaling iyon para pigilan ang emosyon. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya ang sarili. Ganoon niya ta talaga kapag buntis. Emosyonal lagi at kung minsan din ay sensitive. Alam na na magulang ni Lara ang tungkol sa kondisyon niya. Alam na namang ito na buntis siya nung umuwi siya sa kanila 2 linggo na nakakaraan at nung na-confirm nga ni Lara na buntis talaga siya. Umalis si Lara sa mansyon ni Marcos 2 linggo na nakakaraan. Nung nagising si Lara na madaling araw dahil sa masamang pakiramdam at nung ma-realize niya na buntis siya, napag-desisyon na ni Lara na umalis na siya sa mansyon. Palayo mismo kay Marcos. Hindi naman na siya nagpaabot pa ng umaga doon. Habang tulog pa ang lahat ay umalis na siya. Ayaw na din kasi niyang makausap si Marcos gaya ng gusto nitong gawin nila. Ginawa niya yun sa kagustuhan na protektahan din ang baby na nasa sinapupunan niya. Kapag mananatili kasi siya sa mansyon, kapag mananatili siya sa tabi ni Marcos ay lagi niyang maaalala ang ginawang pagsisinungaling nito. Patuloy siyang malulungkot at patuloy siyang masasaktan. At ayaw niyang pati ang baby niya ay mag-suffer. Kahit na hindi pa lumalabas ang baby niya, mahal na niya ito. At bilang isang ina ay gagawin ni Lara ang lahat, maprotektahan lang niya ito kahit na buhay pa niya ang kapalit. Kaya nang pagkalabas niya sa banyo, agad niyang inimpake ang mga gamit niya. Kung ano ang dala niya nung nagpunta siya doon, yun lamang ang inimpake niya. Iniwan ni Lara lahat ng mga bagay na bigay ni Marco sa kanya. Lahat. She wanted to forget. And of course, she wanted to move on too. Hindi ni Lara iyon magagawa kung may magpapaalala dito.
Pati nga ang kwintas at wedding ring na pinapahalaga niya noon, iniwan niya sa bedside table. Kahit na masakit ay ginawa ni Lara. Ayaw kasi niyang magdala ng bagay na galing dito na magpapaalala lang sa kanya tungkol kay Marco. Nag-iwan din si Lara ng sulat na naglalaman na pabayaan na lang siya nito at wag na siya nitong sundan para sa kapakanan din nilang dalawa. Knowing Marcos, alam ni Lara na susundan siya nito kapag nalaman itong umalis siya bigla-bigla. Sinabi din niya sa sulat na wag itong mag-alala sa perang ninakaw ng Ate Lorena dito. Sinabi niyang hindi nila iyon tatakasan. Pag-iipunan niya iyon kahit pa napaka-imposibleng mabuo niya ang milyon-milyong pera na ninakaw ng ate niya. Kahit na habang buhay pa siyang magbayad ay gagawin niya. At nang matapos si Lara makipag-impake, lumabas na siya ng kwarto at mansyon. Mabuti na lang at walang nakapansin sa kanya. Medyo nahihirapan pa siyang makasakay nang nasa labas na siya ng mansyon. Luckily ay may dumaan na sasakyan at nakasakay siya. Dumiretso na din si Lara sa bus station pa uwi sa probinsya nila. Nabigla nga ang mga magulang niya na mapabuksan siya ng pinto nang kumatok siya. At nang makita niya mga itong muli, pagkatapos ng ilang buwan ay hindi niya napigilan ng mapaiyak. She cried while hugging them. Ibinuhos ni Lara sa mga magulang ang sakit na nararamdaman niya. At nung araw na yun mismo, humingi siya ng patawad sa mga kasalanan na nagawa niya sa mga magulang, sa mga kasinungalingan niya sa mga ito. At inamin ni Lara sa mga ito ang lahat-lahat. Wala siyang inilihim. Gusto kasi niyang mag-umpisa na walang itinatago sa mga ito. Akala ni Lara ay magagalit ang mga ito sa kanya sa ginawa niya, lalo na ang papa niya dahil na-disappoint niya mga ito. Pero nagkamali siya. Wala palang magulang ang hindi matitiis ang anak. They forgive her. At simula nang bumalik si Lara sa kanila, hindi na muling inungkat ng mga magulang ang nangyari sa kanya nung lumuwas siya ng Maynila. At yun nga din, masyado siyang inilagaan ng mga ito, lalo na nung malaman mga ito na buntis siya. At dahil din sa mga magulang ni Lara at sa magiging baby niya, ay pilit niyang pinapatatag ang loob. Oh, kain na tayo! Maya-maya ay wika ng mama niya sa kanila ng papa niya. Naupo na rin naman ito sa harap ng mesa. Pagkatapos nun, nagsimula na silang kumain na tatlo. Kumain ka lang, anak! Wika ng papa niya sa kanya nang iabot ito sa kanya ang gulay. Kumain ka din ng mga gulay! Opo! Sabi ni Lara. Kain na din po kayo. Nag-umpisa na din siyang kumain. At habang kumakain ay nagsalita ang mama niya. Lara, hindi ba magpapacheck up ka bukas? Tanong nito. Sumulyap naman si Lara sa mama niya na ngayon ay nakatingin sa kanya. Opo mama, sagot naman niya. Gusto mo bang samahan kita? Presinta ng mama niya sa kanya. Ngumiti naman si Lara sabay iling. Hindi na po mama, si Nadia na po ang sasama sa akin. Wika ni Lara. Tinawagan kasi niya si Nadia kagabi at sinabi nga na samahan siya nito. Umoo naman ito sa kanya. Sakto daw na off nito sa trabaho. Tumangot ang walang naman ang mama niya sa kanya. May pera ka pa ba dyan? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. May konti pa naman po mama, sagot niya. Nitong nakalipas na araw ay naisip ni Lara na maghanap ng trabaho. Kailangan kasi niyang mag-ipon ng pera para kapag nanganak siya ay may gagastusin siya. Ayaw naman kasi niyang umasa sa magulang niya at lalo na ayaw din niya na humingi ng tulong sa ama ng anak niya. Kaya pa naman ni Lara na magtrabaho. Okay, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng pera, sabi ng mama niya sa kanya. Isang tango lang naman ang isinagot ni Lara sa mama niya. Thank you po, doktora. Pasasalamat ni Lara sa doktora na ibinigay sa kanya ang reseta ng mga gamot na dapat niyang inumin sa pagbubuntis niya. And according to her, she was 4 weeks pregnant. Sa maraming beses na may nangyari sa kanila ni Marcos, ngayon lang may nabuo. Ipinilig na lang ni Lara ang ulo. Ngumiti naman ang doktora sa kanya. Come back here after 1 month for your follow-up check-up, Lara, sabi nito sa kanya. Isang tango lang isinagot niya. Pagkatapos noon ay tumayo na siya sa kinauupuan. Sige po, doktora, pagpapaalam ni Lara maya-maya dito. Pagkatapos noon, tumingin naman siya kay Nadia na kasama niya at nakaupo sa visitor chair. Nang makita nitong nakatayo na siya ay tumayo na din ito. Pagkatapos noon, sabay na din silang lumabas na dalawa sa clinic nito na nasa loob ng ospital. Punta muna tayo sa drugstore, Nadia, para bilhin to,
Wika ni Lara sa kaibigan habang naglalakad silang dalawa sa hallway palabas ng ospital. Itinutukoy ni Lara ay ang vitamins na nareseta sa kanya para sa pagbubuntis na. Tapos, punta din tayo sa Jollibee. Gusto kong kumain ng french fries. Pagpapatuloy na wika ni Lara. Nagki-crave kasi siya ng french fries sa nasabing fast food chain. Kanina nga habang chine-check up siya ni doktora niya, ay ang nasa isip niya ay kumain ng french fries. Mukhang iyon ang pinaglilihaan niyang kainin. Sige! Nakangiting pagpayag naman ni Nadja. Namiss din kitang kumain doon. Dagdag pa na wika nito. Napangiti naman siya. Matagal na rin kasi simula nang kumain sila sa labas na dalawa. Favorite pa naman nilang puntahan na dalawa kapag kakain sila sa labas ay sa Jollibee. Masarap na, mura pa. Dumiretso na silang dalawa sa drugstore pagkaalis nila sa ospital para bilhin ng mga vitamins na nireseta sa kanya. Pagkabili, agad silang nagtungo na dalawa sa nasabing fast food chain. Nakarating naman sila agad doon dahil malapit lang naman ang naturang establishment sa drugstore na pinuntahan. Pagkapasok nila sa nasabing food chain, ay hamakbang na sila palapit sa cashier para umorder ng pagkain. Miss, one chicken spaghetti and one medium fries. And yung drinks ko, gawin mo na lang large pineapple juice. Sabi ni Lara sa gusto niyang orderin pagkatapos sila nitong batiin. Bumaling naman siya kay Nadja pagkatapos. Anong gusto mo? Tanong niya dito nang magtama ang mga mata nila. Inalis naman ito ang tingin sa kanya at inilipat nito yon sa cashier. Sinabi nito ang gusto nitong orderin. Nang matapos itong sabihin ng order nito, ay binuksan naman ni Lara ang bag para kumuha ng pambayad sa order nila. Pero pinigilan siya ni Nadja. Ako na, Lara. My treat! Sabi nito sa kanya. Umiling naman siya. Eh, pero... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang magsalita ito. Ako na, sahod ko naman kahapon. Sabi nito sa kanya. Wala na si Larang nagawa na nag-abot na ito ng 1,000 sa kahera. Salamat, bawi na lang ako ulit next time. Sabi niya dito. Isang ngiti lang naman ang isinagot ito sa kanya. Hinintay naman na nila na i-prepare ang order nila ng cashier. Hindi naman nagtagal, ibinigay na ng cashier ang order nila. Kinuha na nila ang tray na naglalaman ng order at umalis na sila sa harap ng cashier at naghanap silang dalawa ng pupwestuhan. Napili nila ang pangdalawahang mesa sa tabi ng salaming bintana. Umupo na sila ni Nadja doon. Pagkatapos, nagsimula na silang dalawa na kumain. Agad namang nilantakan ni Lara ang french fries niya. Sinasawsaw pa nga niya ang fries niya sa pineapple juice niya bago niya iyon kinain. Napangiti naman siya na matikman niya ang fries na sinawsaw niya sa drinks niya. It was superb! You're weird! Maya-maya ay wika ni Nadja nang makita nito ang ginagawa niya. Napansin pa niya ang paglukot na mukha nito na parabang nandidiri ito sa ginawa niya. Kumibot-kibot naman ang labi ni Lara habang nakatitig siya sa kaibigan. Masarap kaya! Try mo! Sabi niya dito. Muli siyang kumuha ng 1 fries at saka ulit niya iyon sinawsaw sa pineapple juice niya at muling kinain iyon. Ngumuwi lang naman si Nadja. Tumawa lang siya. Pagkatapos, nagkibit-balikat siya dito bago niya ito ng atensyon sa kinakain niya. Kinain na din niya ang spaghetti na in-order din niya. Lara! Maya-maya ay tawag ni Nadja sa pangalan niya nang nasa kalagitan na sila ng pagkain. Nag-angat ulit si Lara ng tingin dito at napansin niya natitig ito sa kanya. Sambit niya. Tinaasan din niya ito ng 1 kilay. Mukha kasing may gusto itong itanong sa kanya. Nagpakawala naman ito ng malalimutong hininga bago nagsalita. Anong plano mo? Tanong nito sa kanya maya-maya. Hindi naman nila na napigilan ang mapakunot ang noo. Anong plano? Balik tanong naman niya dito. About sa baby mo, anong plano mo? Bubuhayin kong mag-isa ang baby ko. Mabilis naman nasagot ni Lara dito. Marami siyang kilala na single mother na kayang-kayang buhayin ang anak ng mag-isa. At alam ni Lara na makakaya niya rin iyon. Hindi naman siya mayaman, pero bubusugin niya ang anak ng pagmamahal. Napansin naman ni Lara ang paninitig ni Nadja sa kanya pagkatapos niyang magsalita. Napansin din niya na nagpakwala ito ng malalim na buntong hininga. Pasensya ka na kung itatanong ko to sa'yo, Lara. Pero may plano ka ba na ipaalam kay Marcos ang tungkol sa kondisyon mo? Ang tungkol sa pagbubuntis mo? Tanong nito. Napakurap-kurap naman si Lara habang nakatitig siya sa kaibigan.
Nang banggitin kasi nito ang pangalan ni Marcos, ay nakaramdam ang puso niya ng bahagyang Herod. Aaminin niya sa sarili, apektado pa rin siya hanggang ngayon. Hindi naman siguro agad-agad mawawala ang sakit. Hindi naman siya agad-agad makakalimot. Lalo na at dalawang linggo lang ang lumilipas. Sabi nga nila, it takes time to heal all wounds. Nandun pa rin kasi sa puso niya ang sugat na nalikha nito mismo sa kanya. At ang hinihintay lang ni Lara ay maghilom iyon ng tuluyan. Oh, kung maghihilom ba talaga? Saglit naman ni Lara na kinagat ang ibabang labi. Pagkatapos nun, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Alam ko naman na malalaman din yan tungkol sa pagbuntis ko, kahit na hindi ko yun sabihin sa kanya. Wika ni Lara kay Nadja. Pero hanggang maaari, gusto kong ilihim yun sa kanya. I want to protect my baby. To be honest, right now, I don't want to see him. Kasi kapag nakikita ko siya, bumabalik yung sakit sa puso ko. Honest na sagot ni Lara dito. Naalala nga lang niya si Marcos ay nasasaktan na siya. Paano pa kaya kung makita niya ito? At ayoko din na makaramdam iyon ng baby ko na nasa sinapupunan ko pa lang. Pagpapatuloy na wika ni Lara, sabay haplo sa tiyan niya. Sabi kasi nila, kung ano daw ang nararamdaman ng ina ay nararamdaman din daw yun ng baby na nasa loob ng tiyan niya. Nakakonek kasi ito sa ina at naniniwala si Lara doon at ayaw niyang maramdaman yon ng baby niya. Hindi pa nga ito naiisilang sa mundo, problema na agad ang mararamdaman ito. Sa pangalawang pagkakataon, muli na naman si Lara na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Napakurap-kurap din siya ng mga mata para pigilan ang emosyon sa sandaling iyon. Kung ano man ang desisyon mo, I will support you, sabi naman ni Nadja sa kanya. Ngilitian lang ni Lara ito bilang pasasalamat. Kahit papaano ay blessed pa din si Lara sa buhay dahil may nagmamahal pa din sa kanya. Nandyan ang best friend niya at magulang at may dadagdag pa na isa, ang magiging baby niya. Hindi naman na nagtanong si Nadja sa kanya sa sumunod na sandali. Mukhang ayaw na nitong ungkatin ang tungkol kay Marcos dahil siguro napansin nito ang lungkot at sakit na bumalatay sa mata niya kanina. Nagpatuloy naman na sila sa pagkain na dalawa. At habang kumakain, hindi ni Lara maiwasan ang mapatingin sa salaming bintana na nasa gilid niya. Habang kumakain siya ng fries, dun lang siya nakatingin. Hanggang sa napakurap-kurap siya ng mga mata, nang pagtingin niya sa kabilang side niya ay may nakita siyang isang pamilyar na bulto ng isang lalaki na nasa hindi kalayuan at sa direksyon niya ito nakatingin. At nang minsang pagkurap niya, nawala ang bulto na iyon. Mukhang namalikmata lang siya o hindi kaya ay may dumaan lang dun. Napanguso lang naman si Lara. Pagkatapos, inalis na niya ang tingin sa salaming bintana at pinagtuunan na niya ang atensyon ang pagkaing nasa harap niya. Tumingala si Marcos at ibinigit niya ang mga mata habang hinahayaan niya ang tubig na nanggagaling sa shower na dumadaloy sa kanyang mukha sa sandaling iyon. Ilang minuto din si Marcos na nasa ganoong posisyon hanggang sa nagmulat siya ng mga mata at hinilamos niya ang basang mukha gamit ang palad niya. Pagkatapos noon, nagpatuloy pa siya sa paliligo. Halos kalahating oras din siyang natili sa loob ng banyo hanggang sa pinatay niya ang shower. Kinuha din niya ang puting tuwalya na naroon at ginamit niya iyon pamunas ng kanyang basang buhok. Pagkatapos nun, hubot-hubad siyang lumabas ng banyo. Hinayaan din niyang tumulo ang tubig sa sahig dahil sa basang katawan niya. Humakbang si Marcos patungo sa kama para kunin doon ang damit niya pero nasa kalagitnaan na siya na mapahinto siya nang may ma-realize siya. Naalala kasi niyang wala pala siyang damit na naroon sa kama niya. Nasanay na kasi siya na pagkatapos niyang maligo at pagkatapos niyang lumabas ng banyo ay may nakahanda na siyang damit na susuotin at kukunin na lang niya yun sa ibabaw ng kama. He took a deep breath. It's been 2 weeks since she left him. Pero hanggang ngayon hindi pa din siya nasasanay. Hindi pa siya nasasanay na wala na si Lara sa tabi niya. Kapag lumalabas siya ng banyo pagkatapos niyang maligo, ay doon agad ang diretsyo niya sa pag-akalang may nakahanda na siyang mga damit na susuotin. Nagpakawala na lang si Marcos ng malalim na buntong hininga. Humakbang na din siya palapit sa kanyang walk-in cabinet at sa kanya iyon binuksan. Kumuha siya doon ng underwear at damit niya. Doon na din siya nagbihis. At akmang aalis si Marcos doon nang mapatingin siya sa isang cabinet na katabi din ang cabinet niya. Saglit siyang napatitig doon hanggang sa tumaas ang isang kamay niya para buksan yun. At parang may malaking kamay na sumakal sa puso ni Marcos dahil nakaramdam iyon ng iba yung sakit nang makita niya ang ilang damit ni Lara doon.
Iniwan ito ang mga iyon nang umalis ito ng mansyon. Nung nagdesisyon itong iwan siya, lalo ang yatang sumakit ang dibdib niya sa isiping iniwanan na talaga siya nito. Lahat ng iniwan ni Lara na gamit ay mga bigay niya dito. Wala man lang itong dinala kahit isa. Pati na ang suot-suot nitong parating necklace at pati na din ang wedding ring nila ay iniwan nito sa mansyon. Mukhang ayaw nitong magdala ng mga bagay na bigay niya na magpapaalala sa kanya dito. At lalo lamang ulit sumakit ang puso ni Marco sa sandaling iyon. Mukhang gusto na din kasi siya nitong kalimutan. Hindi napigilan ni Marcos na tumaas ang isang kamay niya para haplusin ang mga damit nito na naroon. Kahit na 2 linggo na ang lumipas nang umalis ito at iwan siya, ay hindi man lang niya naisipan na alisin ang mga iyon sa cabinet. Umaasa kasi si Marcos na babalik ito sa mansyon. Umaasa siya na babalik ito sa buhay niya. At kapag nangyari yun, nandun pa din ang mga gamit nito. Darn! He really missed her. He missed her so damn much that his heart ached because of loneliness. To be honest, he wanted to see her. Pero nirespeto niya ang hiling nito sa kanya na pabayaan ito sa nabasa niyang sulat na iniwan ito nang umalis ito. Hindi talaga inaasahan ni Marcos na aalis si Lara pagkatapos ng emotional confrontation ito sa kanya. Kung nagkaroon lang siya ng ideya na gagawin ito iyon, eh hindi na sana siya umalis sa tabi nito. Pero sa totoo lang din, hindi din niya natiis ang sarili na hindi ito makita. Oras nga lang na hindi niya ito makita ay parang kulang sa puso niya. Pakiramdam niya ay hindi siya buo. Isang araw pa kaya na hindi niya ito nakikita at nahahawakan? Buti nga, nakasurvive siya sa 2 linggong wala ito sa tabi niya. He missed her. Kaya pagkalipas ng isang araw, pumunta siya sa probinsya nito sa lugar kung nasaan ito. Para si Marcos isang stalker na umaaligid sa bahay ng mga ito. Umaasam na sisilayan ito kahit sa malayo man lang. Pero mukhang minamala siya dahil hindi man lang niya matsyempohan si Lara na lumabas ng bahay ng mga ito. Ang lagi kasi niyang nakikita ay ang mama at papa nito na lumalabas ng bahay. Hindi naman iyon ang una at huling beses na umaaligid si Marcos sa bahay ng mga ito. Pero hindi niya ito nakikita. Mukhang hindi ito lumalabas ng bahay. At kahapon nga, mukhang sinuswerte siya. Dahil pagkalipas ng 2 linggo na pag-aaligid niya sa bahay ng mga ito, nakita niya itong lumabas ng bahay. At nang makita niya itong muli, pagkatapos itong umalis sa mansyon, ay gustong-gusto niya itong lapitan at yakapin na mahigpit. At sabihin dito kung gaano niya ito na-miss at kung gaano niya ito kamahal. At kung gaano ang nararamdaman niyang lungkot na wala ito sa tabi niya. Corny man na isipin pero wala siyang pakialam. Walang corny sa taong nagmamahal. He wanted to kiss her. Para iparamdam din kung gaano niya ito kamahal. Gusto din niya itong lapitan para din sabihin na hindi totoo ang iniisip nito. Na walang katotohanan ang mga narinig nitong naging pag-uusap nila ni Harold nung nagpunta ito sa opisina niya. At sabihin na ang tanging kasinungalingan lang niyang ginawa ay ang lihim dito na nakakapaglakad na siya. Inilihim ni Marcos ang bagay na yun dito, hindi dahil sa gusto niya itong itest o subukan pa, gaya ng sinabi ni Harold at gaya ng iniisip nito sa kanya. Buo ang tiwala niya dito at matagal na niyang napatunayan sa sarili na mali siya ng iniisip dito dati at pinagsisisihan niya iyon ng matagal. Lahat ng ginawa at sinabi niya dito na masasakit na salita ay matagal na niyang pinagsisihan. Inilihim ni Marcos ang tungkol sa paglakad niya dahil gusto sana niya itong surprise. Isasabay din sana niya sa wedding proposal niya na matagal na niyang pinaplano para dito. Hindi lang natuloy dahil nga sa pagkakaaksidente niya. Gusto niyang hingin ang mga kamay nito into marriage. Pero sa pagkakataong yun, gusto niyang gawain na ng tama. Hindi iyong ginamitan niya ito ng force para pakasalan siya gaya ng ginawa niya dito noong una. Gusto niya itong pakasalan ulit. Pero ngayon ay sa simbahan na. Gusto kasi niyang maging saksi ang Panginoon sa pag-iisang dibdib nilang dalawa. At gusto din niya na present ang lahat ng mahal nila sa buhay para saksihan ang pagmamahalan nilang dalawa. At kung kailan naman handa na si Marcos, doon naman naudlot ang lahat dahil nga sa nangyari. Hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon para ipaliwanag ang side niya. Na hindi totoo ang mga narinig dito na sinabi ni Harold. Oo, sinabi ni Harold ang mga iyon sa kanya. Pero kung nagstay pa ito doon ng konti, kung hinintay pa sana siya nitong sumagot sa sinabi ng kaibigan niya, hindi sana ito nag-conclude ng ganoon. Hindi sana ito masasaktan sa maling iniisip nito.
Narinig sana nito ang naging sagot niya na mali si Marcos sa sinabi nito kung bakit pa niya inililihim kay Lara na kakapaglakad na siya. Na narinig sana nito na mahal niya ito at handa siyang isuko ang lahat para dito. Nagpakawala si Marcos ng malalim na buntong hininga. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Sana hindi na lang niya nilihim yun para hindi na ito nangyari. Hindi nito maisip na iwan siya at higit sa lahat ay hindi ito nasaktan ng sobra sa inaakala nitong niloko niya ito. Dahil triple din ang sakit na nararamdaman niya kapag nakikita niya itong nasasaktan. Kahapon nga, sobra ang pagpipigil niya sa sarili na wag lang itong lapitan. Kaya nagkasya na lang siya na tingnan ito sa malayo. Sinundan nga niya ito kung saan ito pupunta nung araw na yon. Dahil nakasunod siya dito, nakita niya na nakimit ito sa kaibigan ito. Nakita din niyang nagpunta ang mga ito sa ospital at hindi naman ni Marcos alam ang dahilan ng pagpunta ng mga ito doon dahil hindi naman siya pumasok sa loob. Nasa labas lang siya at hinihintay ang paglabas ng mga ito. Muli na naman niyang sinundan ang mga ito. Talagang daig pa niyang isang stalker kasi kung saan magpunta ang mga ito ay nakasunod siya. Buti na nga lang at hindi siya napapansin ang mga ito. Pumunta ang mga ito sa drugstore at pagkatapos ay dumiretso mga ito sa isang fast food chain para kumain. At muntik siya nitong nakita nung tumingin ito sa labas ng salaming bintana. Mabuti na lang at nakapagtago agad siya. Hindi nga din niya napigilan ang pagtibok na mabilis ng kanyang puso nung sandaling yun. Daig pa niya ang isang teenager na muntik nang nahuli ng crush na tumititig dito. Nagpakawala na lang si Marcos ng malalim na buntong hininga. Isinaradyo niya ang kabinet at tumalis siya sa harap noon. Mabibigat ang mga hakbang ni Marcos na lumapit siya sa kama. Pagkatapos noon, ibinagsak niya ang sarili doon. Saglit siyang napatitig sa kisame bago niya ipinikit ang mga mata at itinakip ang isang braso doon. "I miss you so much, Lara," he whispered in the air. Nakatutok ang atensyon ni Marcos sa harap ng laptop niya. He was working dahil madaming nakabinbin na trabaho sa kanya. This past few weeks kasi ay hindi niya masyadong napagtutuunan ng trabaho dahil masyado siyang busy sa ibang bagay at natambakan na siya ng paperworks. Maya-maya, inalis niya ang tingin sa harap ng laptop niya at inilipat niya iyon sa cellphone na nakalapag sa ibabong ng executive table niya nang tumunog ang ringtone noon. At nang tingnan niya kung sino ang tumatawag sa kanya, agad-agad niyang dinampot ang cellphone at agad na sinagot ang tawag nito. "Hello, sir?" Bati sa kanya nang tumawag sa kanya mula sa kabilang linya. "Any update with her, Jonas?" Agad na tanong ni Marcos dito pagkatapos siya nitong batiin. "Yes, sir," sagot naman ito sa kanya. "How is she?" Sunod na tanong ni Marcos kay Jonas. "She is fine, sir, and she is looking for a job," imporma ni Jonas sa tanong niya. Inutusan ni Marcos ang lalaki para bantayan at i-monitor si Lara habang busy pa siya at hindi niya magawa iyon ng personal. At hindi pa siya nakakabalik ng probinsya nito dahil busy pa siya sa trabaho. Pero pagkatapos ng lahat ng ginagawa niya, ay babalik ulit siya doon para personal na bantayan ulit ito at higit sa lahat ay makita niya itong muli kahit sa malayo lang. Masaya na din siya kahit papaano na makita at masilayan ito. Kahit na paano ay nababawasan ang pangungulila na nararamdaman niya. "Nakahanap na ba siya ng trabaho?" tanong ni Marcos dito maya-maya. "Negative, sir," sagot naman ito sa kanya. Nagpakawala naman si Marcos ng malalim na buntong hininga. Alam niyang mahihirapan si Lara na makahanap ng trabaho sa lugar ng mga ito dahil sa kagawan niya. Nung tumanggi kasi ito sa kondisyon na hiningi niya pa lang bilang kabayaran sa ginawa ng ate nito. Nung tumanggi itong magpakasal sa kanya, ay nagalit siya dito. Walang tumatanggi sa kanya. At para magbago ang isip nito sa unang desisyon nito, ginipit niya ito. Tinawagan niya ang ospital na pinagtatrabahuhan nito. Nagkataon na kilala niyang may-ari noon at stockholder din siya ng ospital. Pinatanggal niya si Lara sa trabaho. Hindi lang ngayon ang ginawa niya. Para sigurado na hindi ito makahanap ng trabaho, tinawagan din niya ang lahat ng ospital sa lugar naman ito para huwag tanggapin si Lara kung sakali mang mag-apply ito. Kaya kahit na anong gawin ni Lara, kahit na maganda ang credentials nito, walang tatanggap dito na ospital unless hindi ito sa ospital maghanap ng trabaho o malayong lugar ito mag-apply. Talagang mahihirapan talaga itong makapasok sa trabaho. "Okay, ako na ang bahala doon," sabi naman ni Marcos kay Jonas.
Just keep an eye of her, Jonas. Malalagot ka sa akin kapag may nangyari sa kanya na masama. Sabi ni Marcos dito sa seryosong boses. Huwag po kayong mag-alala, sir. Babantayan ko siyang mabuti. Sagot naman ito sa kanya. Tumangutang uwan naman si Marcos kahit na hindi siya nito nakikita. And Jonas? Sir? Wika naman ito. Can you do me a favor? Can you send me her picture now? I want to see her. Utos niya dito. Kahit nasa picture man lang ay gusto niyang makita si Lara. Noted, sir. Wika naman ito sa kanya bago ito magpaalam. Nanatili namang nakatitig si Marcos sa hawak na cellphone habang hinihintay niya ang inuutos niya kay Jonas. Hanggang sa tumunog ulit ang cellphone niya. He immediately opened it. At parang may kamay na humaplos sa puso ni Marcos na makita ang picture ni Lara na isinend sa kanya ni Jonas. He zoomed in her picture. At hindi naman niya napigilan ang pagtibok ng mabilis ng kanyang puso habang nakatitig sa picture ni Lara na nasa screen ng cellphone niya. It was a stolen picture of her. He missed her so badly. Ilang sandali pang nakatitig si Marcos doon hanggang sa may naalala siyang gawin. Ibinaba ni Marcos ang hawak na cellphone sa executive table niya. Pagkatapos noon ay pinindot niya ang intercom. Yes, sir? Wika ng sekretary niya matapos itong sagutin ng intercom. Come here! Sabi niya dito bago niya pinatay ang intercom. Maya-maya naman ay nakarinig siya ng mahinang katok mula sa labas ng pinto ng opisina niya. Mukhang sekretary na niya yun. Come in! Sabi naman niya sa baritonong boses. Bumukas ang seradura at pumasok doon ang sekretary niya. Good morning, sir. Wika nito nang magtama ang mga mata nilang dalawa. May ipag-uutos ba kayo, sir? Tanong nito maya-maya. Tumango naman si Marcos bilang sagot. Naalala mo yung mga ospital na pinatawagan ko sa'yo noon? Tanong niya dito. Ito kasi ang inutusan din niya dati. Yes, sir. Sagot naman ito sa kanya. Call them again. Utos niya dito. At sabihin mo, natanggapin nila kung may Lara Sevilla Mondragon na nag-a-apply sa kanila sa trabaho. Dagdag pa na wika ni Marcos dito. And I want you to do it now. Sabi pa niya dito. Noted, sir. Sagot naman ito sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito sa kanya para gawin ang ipinag-uutos niya. Pero hindi pa ito tuloy ang nakakalabas sa opisina niya nang mapahinto ito nang tawagin niya ang pangalan nito. Lumingon naman ito sa kanya. May nakalimutan po ba kayo na ipag-utos, sir? Tanong nito sa kanya. Yes, sabi naman niya. I want you to cancel all my appointments the whole month. Utos ni Marcos dito. All of it. Dagdag pa niya. Napansin naman niya ang panlalaki ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya sa narinig na sinabi niya. Pero hindi na nito natapos ang iba pa nitong sasabihin nang kunutan niya ito ng mga noo. Just do what I say. Sabi niya dito sa seryosong boses. May mas importante akong gagawin. Dagdag pa na wika niya dito. Okay sir. Wika naman ito kahit na napipilitan lang ito na gawin ang ipinag-uutos niya. Kung noon ay wala nang ibang importante kay Marcos kundi ang trabaho, ngayon naman ay naiba na ang priorities niya sa buhay. Simula nang dumating si Lara sa buhay niya. Simula nang papasukin niya ito sa buhay niya. Dahil wala nang mas importante sa kanya kundi ito. Ang babaeng hindi kayang mawala sa buhay niya. Na ang mas importante kaysa ano paman. Si Lara, ang kanyang asawa. Mama, for sale po pala ang bahay at tupa dyan sa tapat po natin? Tanong ni Lara sa mama niya nang minsan kumakain sila ng dinner na tatlo sa dining table. Naalala kasi ni Lara na tanong yun dito. Nung lumabas kasi siya ng bahay, may nakita siyang for sale na karatula. Bumaling naman ang mama niya sa gawin niya. Matagal nang for sale ang bahay at tupa nila Agnes, Lara. Sagot naman ng mama niya sa kanya. Ang tita Agnes na tinutukoy ng mama niya ay ang may-ari ng bahay sa tapat nila. Napanguso lang si Lara. Ngayon lang kasi niya nakita ang karatula sa labas ng gate nila tita Agnes. Kaya ngayon lang niya alam na for sale iyon. Nung dinala siya ng mga anak niya sa Canada, naisipan na nilang ibenta ang bahay. For good na kasi sila doon. Dagdag pa na sagot ng mama niya. Canadian citizen kasi ang mga anak nito since nakapag-asawa mga ito ng isang foreigner. At balita ko pa ay may nakabili na dyan. Informa pa ng mama niya maya-maya. Ah! Sambit naman ni Lara. Sino daw po nakabili?
Curious na tanong ni Lara sa mama niya. Kung may nakabili, ibig sabihin ay may bago na silang kapitbahay. Sana'y mabait din ito katulad ni Tita Agnes. Mabait kasi si Tita Agnes, hindi din ito madamot. Kung meron kasi ito ay sinishare nito sa mga kapitbahay nito, sa kanila. At kung minsan ay kakwentuhan din nila ito kung bumibisita ito sa kanila. Simula kasi na mag-migrate ang mga anak nito sa Canada, mag-isa na lang ito sa buhay. At kung nalulungkot ito, pumupunta ito sa bahay nila para makipagkwentuhan sa mama niya. Nagkibit-balikat naman ang mama niya. Hindi ko alam, pero ang sabi, isang mayamang negosyante daw ang nakabili ng bahay at lupa ni Agnes. Sagot ng mama niya sa kanya. Oh, kung mayamang negosyante yun, baka hindi ito makipag-associate sa katulad nila. Siyempre, mayaman at baka busy sa buhay. Negosyante naman, baka trabaho-bahay lang ang alam nito sa buhay at mahalaga ang bawat oras dito. Gaya na lang ng kilala niya. Ipinilig na lang ni Lara ang ulo. Kung saan naman o mas tamang sabihin kung kanino ka naman tumatakbo ang isip niya sa sandaling iyon. Hindi na ulit na nagtanong pa si Lara tungkol sa kung sino ang mayamang negosyante na nakabili sa bahay at lupa sa tapat nila. Pinagtuunan na lang niya ng atensyon ang kinakain niya sa sandaling iyon. Sarap na sarap kasi siya sa ulam na niluto ng mama niya. Sinigang na bangus. Ang sarap kasi ng sabaw noon. Isa din ito sa namiss ni Lara, ang mga masasarap na luto ng mama niya. Dito nga din siya natututo kung paano magluto. Nahiling ni Lara na sana paglaki din ng anak niya ay magaling din itong magluto gaya ng mama niya. Lihim na lang siyang napangiti. Lara? Maya-maya ay narinig niya ang pagtawag ng papa niya sa pangalan niya. Nag-angat siya ng tingin patungo dito at nakita niyang nakatingin dito sa kanya. Bakit po, papa? Tanong niya na magtama ang paningin nila ng papa niya. Nagpakawala naman ito ng malalim na buntong hininga. Sigurado ka bang kaya mo na magtrabaho bukas? Hindi ba makakaapekto yan sa pagbubuntis mo? Tanong ng papa niya. Mababakas din sa boses nito ang pag-alala. Hindi lang yun, pati sa mga mata nito ay mababakasan din ang pag-alala habang nakatingin sa kanya. Magsisimula na kasi sila sa trabaho bukas sa isang private hospital. Nitong nakalipas na araw kasi, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Kailangan kasi niyang mag-ipon para sa panganganak niya. Kung saan-saang ospital siya nagbigay ng resume niya. Nagbabaka sakali na makakahanap siya at matatanggap siya ng trabaho. Pero lahat ng napuntahan niya ay walang bakante at ang iba naman ay tatawagan na lang daw siya. Parang ang naulit itong nangyari sa kanya noon. Noong mga panahong tinanggal siya sa trabaho at nung subukan niya maghanap sa iba, hindi siya matanggap dahil sa kagagawa ni Marcos noon. Sa totoo lang, nawala na rin siya ng pag-asa na may mag-hire pa sa kanya. Pero mukhang mabuti pa din sa kanya ang tadhana dahil kahapon nga ay may tumawag sa kanya. HR ng isa sa mga private hospital na inapplyan niya. At ininform nga nito sa kanya na tanggap na siya sa trabaho at anytime ay pwede na siyang magsimula. Magbasa lang daw siya ng mga requirements na kailangan niya. Hindi lang yun, yung ibang ospital na pinasahan niyang resume, tumawag rin sa kanya. Pero ang unang tinanggap ni Lara ay ang ospital na unang tumawag sa kanya. At yun ay ang private hospital na pagtatrabahuhan niya bukas. Ngiritian naman ni Lara ang papa niya para i-assure ito na okay lang na magtrabaho siya. Okay lang po, papa. Naitanong ko na rin din po sa ubigay ni doktor ko kung pwede ako magtrabaho sa kondisyon ko. Sinabi po niya na okay lang, hindi naman daw po maselan sa pagbubuntis eh. Paliwanag ni Lara para kahit papaano ay mapanatag ang loob ng papa niya. Nagpapasalamat si Lara dahil hindi siya maselan sa pagbuntis niya. Hindi siya kagaya ng ibang magbuntis na grabing selan ang nararamdaman, na konting kilos lang ay nahihilo o nasusuka na ang mga ito. At maraming cravings ang hinahanap. Mukhang love siya ng baby niya dahil hindi siya nito pinapahirapan. Mukhang nararamdaman nito na nahihirapan na siya kaya ayaw na nitong tumagdag pa. Tumaas naman ang isang kamay ni Lara para haplusin ang tiyan. Thank you, baby! Sabi niya sa isipan habang patuloy niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Thank you dahil hindi mo pinapahirapan si mommy. Okay, pero kung nahihirapan ka, sabihin mo agad sa amin ng mama mo. Kami na ang bahala. May pera pang natira doon sa pinadala mo sa amin noon. Sabi ng papa niya sa kanya. Isang ngiti lang isinagot ni Lara sa papa niya.
Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa pagkain hanggang sa matapos sila. Nagpahingi lang din sila saglit doon hanggang sa tumayo na si Lara mula sa pagkakaupo niya. Akmang ililigpit na niya ang mga pinagkainan nila nang magsalita ang mama niya. Tumingin naman siya dito. Lara, ako na dito. Magpahinga ka na. Dagdag pa na wika ng mama niya. Ngumuso naman si Lara. Ayaw na naman siyang pakilusin ng mama niya. Tulungan ko na po kayo, mama. Wala naman po akong gagawin eh. Sabi niya dito. Wala naman ang nagawa ang mama niya nang umpisa na niyang iligpit ang mga pinagkainan nila na nasa mesa. Binitbit niya ang mga iyon at nilagay niya sa may lababo. Tinulungan din niya ang mama niya sa paghuhugas ng pinggan at dahil dalawa silang nagtulungan ay mabilis silang natapos sa dalawa. Matulog ka na, Lara. Maaga pang pasok mo bukas. Maya-maya ay wika sa kanya ng mama niya na nagpupunas na ito ng kamay. Mamaya pa po ng konti, mama. Sabi niya dito. Pagkatapos nun, nagpaalam na siya papunta sa labas saglit para magpahangin. Hindi pa naman kasi siya inaantok. Nang tumango ang mama niya, ay humakbang na sila na palabas ng kusina at naglakad siya palabas ng bahay nila. Niyakap naman ni Lara ang sarili ng paglabas niya, ay agad niyang naramdaman ang lamig ng panahon na umiihip ang malamig na hangin sa kanyang balat. Ito yung maganda sa probinsya. Maganda ang simoy ng hangin. Hindi mausok na nanggagaling sa mga maraming sasakyan. Fresh air kumbaga. Nagpakawala si Lara ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos nun, ipinikit niya ang mga mata. At sa pagpikit, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ni Marcos. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi na makaramdam ang puso niya ng bahagyang kirot nang maalala niya ito. Aaminin Lara, hindi pa rin tuluyang nawawala sa puso niya si Marcos. Hindi pa din niya ito tuluyang nakakalimutan. Kaya sa tuwing naaalala niya ito, nakakaramdam pa din ang puso niya ng sakit. Because she still love him. She's still in love with Marcos. Nasa kabila ng sakit na dinulot ito sa puso niya, hindi pa din nagbago ang pagtingin niya dito. Pero ito, mukhang nakalimutan na siya nito. Kasi sa loob ng 2 linggo ay hindi man lang ito nagpaparamdam sa kanya. Mukhang hindi talaga siya nito totoong mahal. Kasi kung talagang mahal siya nito, kahit nasabihin niyang hayaan at pabayaan na siya nito, hindi pa rin niya ito matitiis. He will still pursue her no matter what. Tumaas naman ang isang kamay ni Lara patungo sa tiyan niya. Hinaplos niya iyon ng marahan para kumuha siya ng lakas. Her baby was her source of strength kasi sa tuwing nalulungkot siya, sa tuwing nakakaramdam siya ng sakit, hinahaplos lang niya iyon. Effective kung minsan dahil nawawala ang lungkot niya. Mahal na mahal ko pa din ang daddy mo, baby. Pagkausap ni Lara sa baby na nasa sinapupunan niya. Ilang sandali din niyang hinaplos ang tiyan. Maya-maya ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Kinagat din niya ang ibabang labi para pigilan naman ang emosyon sa sandaling iyon. Hindi kasi makakabuti sa kanya at sa baby niya ang laging malungkot. Baka maapektuhan pa ang baby niya. She took a deep breath again and opened her eyes. Akmang aalis na si Lara mula sa kinatatayuan nang mapatigil siya ng may anino siyang nakita mula sa bintana sa second floor sa bahay ni na Tita Agnes. At parang nakatingin pa iyon sa direksyon niya. Napalunok siya. Hindi rin niya napigilan ang kilibutan sa sandaling iyon. Wala kasing tao sa bahay ni na Tita Agnes since nasa Canada na ang may-ari noon. Pumasok na tuloy si Lara sa loob ng bahay dahil biglang nagsitaasan ang balahibo niya sa katawan. Nag-angat ng tingin si Lara patungo sa kanyang harapan nang may naglapag ng isang sterilized milk doon. Pag-angat niya ng tingin ay sumalubong ang mukha sa kanya ni Nurse Ethan. Katrabaho niya ito sa private hospital na pinagtatrabahuhan niya. Unang araw doon ni Lara ay agad niyang naging kaklose ito. Siguro dahil pareho silang sister by heart na dalawa. Kung sa unang tingin, hindi mo talaga inaakala na bakla ito dahil sa itsura nito. May itsura kasi ito. Idagdag pa na maganda ang pangangatawan nito. Bruskong brusko na tingnan. Pero kapag nagsalita na ito, dun mo mapapansin na bakla ito. Maarte kasi itong magsalita. Daig pa nito ang isang babae. Thank you, Nurse Ethan. Pasasalamat ni Lara dito. Isang ngiti lang naman ang sagot ito sa kanya. Pagkatapos nun, umupo ito sa tabi niya. Naka-assign silang dalawa ni Nurse Ethan sa information desk.
At hindi naman si Lara masyadong nahihirapan sa trabaho dahil madali lang naman ang ginagawa nila sa information desk. Kamusta na ang pakiramdam mo? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Mababakas din sa mata nito ang concern. Bahagya naman ni Lara itong initian. Okay naman na ako, sagot niya dito. Kanina kasi ay biglang sumama ang pakiramdam niya. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. At nang i-check ni Nurse Ethan ang blood pressure niya, doon niya nalaman na mababa ang dugo niya. Kaya siguro siya nahilo kanina. Pero ngayon ay okay naman ang pakiramdam niya. Bumuti na kahit papaano. Mabuti naman kung ganoon, sagot ito sa kanya. Inumin mo na yan para madagdagan ang dugo mo, sabi nito sa kanya maya-maya. Tinutukoy ang gatas sa bigay nito. Oo, sagot naman ni Lara dito. Pagkatapos nun, kinuha niya ang sterilized milk na binigay nito at ininom na niya yon hanggang sa maubos niya. Salamat ulit dito, sabi niya sabay taas sa wala ng laman na hawak. Isang ngiti lang isinagot ni Nurse Ethan sa kanya. Maya-maya ay napatingin si Lara sa kanyang cellphone nang tumunog ang ringtone noon. Kinuha yun ni Lara, pero hindi niya napigilan ang mapakunot ng noo na makitang unknown number ang tumatawag sa kanya. Nagdadalawang isip naman siya kung sasagutin ba niya ang naturang tawag o hindi. Pero kalaunan ay napagpasahan niyang sagutin na lang. Baka kasi importante o emergency iyon. Hello? Wika ni Lara nang sagutin niya ang naturang tawag. Hello? Wika niya ulit nang wala pa ding sumasagot sa kabilang linya. Inalis niya ang cellphone na nakatapat sa tenga niya at tinignan niya iyon kung nandun pa ang tumatawag. Pero nandun pa. Mukhang prank caller ang tumatawag sa kanya. Muli niyang ibinalik ang cellphone sa tapat ng tenga niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago sumagot. Kung wala ka pong magawa sa buhay, huwag mo po aking damay. Hindi napigilan ni Lara ang magsungit. Ngayong buntis siya, hindi niya maiwasan ang pagiging moody. Pagkatapos nun, pinatay na niya ang tawag. At iiling-iling siyang inilabag ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Oh, prank call? Tanong naman ni Nurse Ethan sa kanya nang balingan siya nito. Isang tango lang ay sinagot ni Lara dito. Hi, marami talaga ang ganyan, mga manluloko at walang magawa sa buhay. Wika naman ito sa kanya. Ngumuso lang si Lara sa sinabi nito. At sa sumunod na sandali, abala na sila ni Nurse Ethan sa pagtatrabaho hanggang sa sumapit ang out nilang dalawa. Mauna na ako sa iyo, Nurse Ethan. Wika na Lara dito matapos ang shift nilang dalawa. Maya-maya pa daw kasi ito aalis dahil may hinihintay pa ito. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Wika naman ito sa kanya. Okay, ikaw din, sabi din niya dito. Dang tumango ito ay naglakad na si Lara paalis. Tuloy-tuloy naman siya sa paglalakad hanggang sa makalabas siya sa ospital. Naghihintay si Lara ng tricycle nang may isang batang lalaking patakbong lumapit sa kanya. Ate, ate! Wika nito sa kanya nang tuluyan itong nakalapit. Akala ni Lara ay namamalimos ang bata, pero nagulat na lang siya nang abutan siya nito ng isang stemmed rose. Para sa'yo po! Wika ng bata. Nagtataka man ay kinuha ni Lara ang stemmed rose na inaabot ito sa kanya. Akmang bubuka ang bibig niya para sana magsalita nang mapahinto siya nang biglang tumakbo ang bata paalis sa harap niya. Nasundan na lang naman ni Lara ang papalayong pigura ng bata hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. Inalis na niya ang tingin dito at tumingin sa hawak na stemmed rose. Saglit siyang napatitig doon hanggang sa inalis niya ang tingin nang may huminto sa harap niyang tricycle. Sumakay na si Lara doon. At bago siya umuwi sa kanila, nakisuyo siya kay manong driver na kung pwede ay daan muna siya nito sa bilihan ng mga prutas. Mabait naman ang driver dahil pumayag ito. Bumili lang si Lara ng mga prutas na gusto niyang kainin at na makabili ay agad na silang umalis doon hanggang sa makarating siya sa bahay nila. Thank you po, manong! Wika naman ni Lara sa driver na makapagbayad na siya dito. Akmang papasok na si Lara sa bahay nila nang mapahinto siya na makita ang isang itim na sasakyan na palapit sa direksyon niya. Napatitig siya doon. Hindi naman niya makita ang sakay niyon sa loob dahil heavily tinted ang mga salamin. Hanggang sa pumasok ang kotse sa tapat ng bahay nila. Naisip ni Lara na baka ang may-ari ng kotseng iyon ay walang iba kundi ang nakabili ng bahay at lupa ni Tita Agnes. Mukhang may bago na silang kapitbahay. Naisip rin ni Lara na baka ito yung nakita niyang anino noong nakaraang gabi
na nakatanaw sa bintana na inakala niyang multo. Hindi napigilan ni Lara ang mapangiti nang maalala na pinagtawanan siya ng mama at papa niya nang ikwento niya sa mga ito na may multo siyang nakita sa bahay ni Tita Agnes. Iiling na lang si Lara na inalis ang tingin sa kotse at pumasok na siya sa loob ng bahay nila. "Sigurado ka ba, Lara, na ayaw mong ihatid kita?" tanong ni Nurse Ethan sa kanya habang naglalakad silang dalawa sa hallway palabas ng ospital. Tapos na ulit ang shift nila at pauwi na silang dalawa. Tumango naman si Lara bilang sagot nang balingan niya ito sa kanyang tabi. "Okay naman ang pakiramdam ko, Ethan," sagot niya dito. Kanina kasi ay medyo sumama ulit ang pakiramdam ni Lara. Mababa na naman kasi ang dugo niya nung i-check ulit ito ang blood pressure niya. Mabuti na lang at nasa ospital siya. Sinamahan siya ni Nurse Ethan na magpa-check up sa doktor nung break nilang dalawa. At ayon sa doktor ay mababa din ang potassium ni Lara at kailangan lang daw niyang kumain ng kumain. Huwag daw siyang mag-diet. At higit sa lahat, huwag siyang magpaka-stress dahil makaka-apekto daw iyon sa baby niya. "Sige, ikaw ang bahala. Pero kapag..." Hindi na natapos ni Nurse Ethan ang iba pa nitong sasabihin na makarinig sila ng malakas na busina sa harap nila. Sabay pa silang napatingin ni Nurse Ethan sa itim na kotse na bumusina sa kanila. Hindi naman napigilan ni Lara ang mapakunot ng noo na makita niya ang itim na kotse na nasa harap nila. "Heavily tinted iyon kaya hindi kita kung sino ang nasa loob ng kotse. Pamilyar kay Lara ang kotse. Parang nakita na niya iyon. Hindi lang niya maalala kung saan o kung kailan niya iyon nakita. Pero maya-maya ay nagkibit-balikat na lang siya. Baka nagkamali lang siya sa inaisip. Naalala niya na maraming magkakapareho na sasakyan. Bastos naman ito." Nakasimangot na wika ni Nurse Ethan sa kanya. "Porke nakakotse?" Dagdag pa nito. Napansin naman ni Lara ang pagkalasalubong ng mga kilay nito sa sandaling iyon. Mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa ng driver na pagbusina. Hinawakan ni Lara si Nurse Ethan sa braso. "Hayaan mo na," sabi naman niya. "Baka hindi dito sinasadya yun." Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Nurse Ethan. "Halika na nga, pasakayin muna kita," sabi nito sa kanya maya-maya. Tumango siya bilang sagot. Hinawakan siya nito sa siko para alalayan sa paglalakad patungo sa sakayan niya. Ito na din ang nagpara ng tricycle para sa kanya. Inalalayan pa siya nito na sumakay sa loob ng tricycle. Pagkatapos noon, niyuko siya nito at sinilip sa loob. "Salamat," wika ni Lara dito na nakangiti. Tumango naman ito. "Ingat ka," sabi nito at kinawayan pa siya. "Okay, ikaw din," sabi din niya. Kumaway din siya. Pagkatapos noon ay pinaandar na ng driver ng tricycle ito at umalis na sila. "Miss, saan po tayo?" Maya-maya ay tanong ng driver sa kanya. Gusto namang itama ni Lara ang driver sa pagtawag nito ng miss sa kanya pero pinigilan niya ang sarili. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago siya sumagot. "Kuya, sa may Jollibee na lang po," sagot ni Lara dito. Bigla kasi siyang nag-crave ng mga pagkain doon, kaya sa halip na diretso uwi na ay dadaan muna siya doon. Mukhang pagkain sa Jollibee ang pinaglilihian niya dahil madalas ay iyon ang gusto niyang kainin. Hindi naman nagtagal ay inihinto ng driver ng tricycle ang tapad na Jollibee. Pagkatapos niyang magbayad ng pamasahe niya, bumaba na siya ng tricycle at naglakad na papasok sa fast food chain. Dire-diretso siya sa paglalakad hanggang sa pumila siya sa harap ng counter. May nakapila pa kasi sa harap niya. Habang nakapila, nag-iisip na si Lara kung ano ang o-orderin. Hindi naman nagtagal ay siya na ang nasa harap. "Good afternoon, ma'am," magalang nabati sa kanya ng cashier. "What's your order?" tanong nito sa gusto niyang orderin. Nginitian ni Lara ang babaeng cashier bago niya sinabi ang gusto niya. "She wants chicken, spaghetti, and burger." Inorderan na din niya ang mama at papa niya ng pagkain din ng mga ito. Naisipan niyang i-take out na lang sa halip na doon kumain. Naisip kasi niya na mas masarap kumain kapag may kasabay siya. Lalo na kapag ang kasama niyang kumain ay ang mga mahal niya sa buhay. Binayadan na niya ang order niya at hinintay na ibigay iyon sa kanya. Pagkabigay ay agad siyang lumabas ng nasabing fast food chain. At dahil malapit din ang bilihan ng prutas doon, naisipan na din niyang bumili. Naubos na kasi ang binili niya last time.
At habang bumibili si Lara, ay medyo umikot ang paningin niya sa sandaling iyon. Mabuti na lang at nakahawak siya at hindi siya tuluyang natumba. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Pinakiramdaman naman niya ang sarili. Nang medyo okay na ang pakiramdam niya, agad niyang binayadan ang pinamiling prutas at napagdesisyonan niyang umalis na para makauwi na siya. Pero hindi pa si Lara tuluyang nakakahakbang nang umikot na naman ang paningin niya. At bago pa siya tuluyang mawala ng malay ay may pamilyar at mainit na braso na pumulupot sa bewang niya. At ang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Lara! Matiyaga si Marcos na naghihintay sa paglabas ni Lara sa ospital. Malapit na kasi ang out ito sa sandaling iyon. Araw-araw yata ay ganito ang naging routine ni Marcos simula nung nagdesisyon niyang noon muna manatili sa probinsya ng isang buwan. Kapag papasok sa trabaho si Lara, inihahatid niya ito ng palihim sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Pagkatapos doon ay uuwi siya sa bahay na binili niya sa tapat mismo ng bahay ng mga ito. He wanted to be close to her even without her knowing. Mukhang kahit papaano, kahit na marami siyang naging kasalanan, mabait pa din sa kanyang tadhana. Dahil ito na rin ang gumagawa ng hakbang para magkalapit silang dalawa. At kapag malapit naman na ang out nito, bumabalik si Marcos sa ospital para naman sundo ito. Without her knowing again. Sa totoo lang, gustong gusto na ni Marcos na magpakita dito, pero pinipigilan lang niya ang sarili. Grabe ang self-control ang ginagawa niya sa tuwing nakikita niya ito. Kumukuha pa kasi si Marcos ng magandang pagkakataon, nalapitan at kausapin ito para makapagpaliwanag na din. At habang hindi pa siya nakakakuha ng magandang pagkakataon, nagkakasya muna siya sa pagtingin dito mula sa malayo. Sa totoo lang din, muntik na din siya nitong makita. Mabuti na lang at hindi nito iyon masyadong pinagtuunan ng pansin. Katulad na lang nung unang araw niya, sa nabili niyang bahay sa tapat ng bahay ng mga ito. Nakasilip siya sa bintana. Umaasa siyang makikita niya ito kahit sa malayo man lang. Gusto niya bago matulog ay makita man lang niya ito. Luckily, ay lumabas naman ito ng bahay para siguro magpahangin. At mula sa kinaroroonan, natanaw niya na nakatayo lang ito doon. Mukhang may malalim itong iniisip. Ilang minuto din itong nakatayo sa labas ng bahay ng mga ito. At nang akmang papasok na ito sa loob ng bahay, ay napahinto ito at napatingin sa direksyon niya. Mukhang napansin siya nito. Hindi naman siya umalis mula sa kinatatayo ang bintana. Saglit itong napatingin sa gawin niya hanggang sa nagmamadali itong pumasok sa loob ng bahay. Minsan din na ginawa ni Marcos. Nung may inutusan siyang isang batang lalaki na ibigay ang isang stamp rose kay Lara. Gusto niyang personal na ibigay yon. Pero naisipan na lang niya na utusan ng batang lalaking nakita niyang nagbebenta ng sampagita at bilang kabayaran sa request na pinagawa niya, pinakyaw niya ang lahat ng paninda nito. At nang sandaling iyon, habang hawak nito ang stem rose ay parang may kamay na humaplos sa puso niya. Medyo satisfied kasi siya na kahit papaano dahil nasa kamay nito ang rose na bigay niya. At lalong parang may kamay na humaplos din sa puso niya nang araw na yon na makita niya itong muli nang umiti pagkalipas ng 2 linggo. Nakita niya itong umiti nung nakatitig ito sa kotse na minamaneho niya nung minsan nasa bahay siya. Nagpakawala na lang si Marcos ng malalim na buntong hininga. At maya-maya, hindi niya napigilan ang mapaayos ng upo mula sa driver's seat ng mamataan niya ito. At hindi niya napigilan ang mapakunot ng noo na makita niya ang lalaking kasama nito na lumabas sa ospital. At sa sandaling iyon ay nakaramdam si Marcos ng selos sa isiping may ibang lalaki itong kausap. Hindi rin ni Marcos napigilan ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa manobela ng sandaling iyon. At dala ng selos at inis na nararamdaman, hindi niya napigilan ang pusinahan niya mga ito para maistorbo ang mga ito sa pag-uusap. Napansin naman niya na napaigtad ang dalawa at sabay pa ang mga ito na sumulyap sa kotse niya. Napansin ni Marcos ang pagkakasalubong ng kilay ng lalaki habang nakatingin ito sa kotse niya. Pero wala siyang pakialam doon. At lalo lang nagsalubong ang mga kilay din niya na makita niya ang paghawak ni Lara sa braso ng lalaki. Lalo na nung hawakan din ng lalaki ang braso ni Lara at inalalayan ito sa paglalakad. Right now, he wanted to get out of his car and snatch Lara away from him. Hindi lang iyon, gusto rin niyang suntukin ang lalaki for touching Lara. How dare him! But Marcos controlled himself.
Hindi kasi magugustuhan ni Lara kung gagawin niya ang nasa isip niya sa sandaling iyon. Masama na ang tingin nito sa kanya at ayaw na niya iyong dagdagan pa. Kaya kahit na selos na si Marcos, nanatili na lang siya sa loob ng kotse niya. Nagpasalamat naman si Marcos na hindi na sumama ang lalaki nang pakasahin nito si Lara ng tricycle. At nung umandar ang tricycle na kinasasakyan nito, pinandar na din niya ang kotse niya at sinundan ng tricycle na kinasasakyan nito. Akala ni Marcos ay diretso uwi na ito, pero dumaan pa ito sa isang fast food chain. Mukhang favorite ito na kumain doon, dahil kahit noong kasama pa niya ito, ay doon ito nagre-request na kumain. At hindi na naman niya napigilan na makaramdam ng lungkot nang maalala niya iyon. Ipinilig na lang ni Marcos ang ulo. Hinintay din niya na lumabas ito sa nasabing establishmento. At nang lumabas ito at nang makitang naglakad ito patungo sa loob ng palengke, lumabas din si Marcos mula sa sasakyan. Hindi kasi makakapasok ang kotse niya sa loob dahil masakip doon. Inayos niya ang bull cap na suot at sinundan niya ito. Nakita niya itong huminto sa nagbebenta ng mga putas. He maintained her distance para hindi siya nito mahalata. Maya-maya, napakunot ang noo ni Marcos na makita na muntik na itong mabuwal kung hindi ito nakahawak. Dahil din sa pag-aalalang nararamdaman, hindi ni Marcos napigilan ang sarili na lapitan ito. At mabuti na lang lumapit siya dito, dahil pagkalapit lang niya ay agad itong natumba. Mabilis naman na ginig pagkilos ni Marcos, agad na pumulupot ang kamay niya sa bewang nito. At ganoon na lamang ang pag-aalalang nararamdaman niya nang mawalan ito ng malay sa mga bisig niya. Lara! Sigaw ni Marcos sa pangalan nito. Pinagtitinginan na din sila ng ibang tao na naroon, pero wala siyang pakialam. Binuhat niya ito in bridal position at halos lakad-takbo ang ginawa niya, makarating lang sila sa kinapaparadahan ng kotse niya. Agad naman niya itong isinakay sa backseat ng kotse niya at patakbo siyang lumapit sa driver's seat. Pagpasok niya sa loob, agad ni Marcos na pinaharurot ang sasakyan patungo sa ospital. Darn! He wanted to be with her, to embrace her, pero hindi sa ganitong paraan. Gusto niya ay mulat ito, hindi yung walang maalay. Fuck! He is worried sick. Hindi naman nagtagal ay nakarating na din sila sa ospital. Hindi na din ni Marcos na ayos ang park ng kotse. Basta nang maipark niya, ay agad siyang bumaba doon at lumapit siya sa backseat. He opened the door and carried Lara again. Lakad-tagpo ang ginawa niya, makarating siya sa ER sa nasabing ospital. Call the doctor! Utos ni Marcos sa nurse nang lumapit sa kanya. Maingat din niyang ibinaba si Lara sa bakanteng ospital bed. Hinawakan niya ang kamay nito habang hinihintay nila ang pagdating ng doktor. Maya-maya ay may lumapit na isang babae sa kanila. Base sa suot nito ay mukhang doktor ito. Nagbigay daan naman siya sa doktor para tignan si Lara, pero nanatili siya sa tabi nito. What happened to Lara? Tanong naman ito. Kilala nito si Lara dahil sa ospital kung saan ito nagtatrabaho niya ito din nila. Mas malapit kasi iyon. She fainted. Sagot naman ni Marcos dito. Inalis naman ito ang tingin sa kanya at inilipat kay Lara. Hindi ni Marcos napigilan na mapakunot ang noo na makita ang chinecheck lang nito ang vital signs ng asawa. That's it? Tanong ni Marcos dito na nakakunot ang noo nang tumingin sa kanya ang doktor. Wala ka bang itetest sa kanya? She fainted. Baka may problema sa katawan o sa utak niya. Mababaka sa boses ni Marcos ang pag-alala. There's no need to test her. All she needs is to rest. Sagot naman ito sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Marcos sa sandaling iyon. Hindi pa rin mapanatag ang loob niya hanggang sa hindi pa din nagkakaroon ng malay ang asawa. Kung okay lang kasi ito, bakit ito nahimatay? Eh hindi naman nangyayari yan dito nung mga panahong kasama niya ito. At mukhang nabasa ng doktor ang pag-alala sa mukha niya. Very visible kasi iyon sa mukha niya sa sandaling iyon. He was worried sick. Muling nagsalita ang doktor para pagaanin siguro ang nararamdaman niya. She's fine. Maya-maya ay magigising na din siya. Sagot ito sa kanya. Why she fainted? Hindi ni Marcos napigilan na itanong dito. Mababa kasi ang dugo at potassium niya. And maybe she's stressed too. Sagot ito sa kanya. Sa kondisyon niya, dapat hindi siya nag-iisip ng mga problema o kahit ano dahil hindi yun makakabuti sa baby niya.
Pagpapatuloy na sagot ng doktor sa kanya. Hindi napigilan ni Marcos ang pagkabog ng dibdib sa narinig na huling sinabi ng doktor. Tama bang narinig niya? Come again? Wika niya dito. Hindi rin niya napigilan na mapakurap ng mga mata habang nakatitig siya sa doktor. Inulit naman ito ang sinabi, pero hindi nito sinabi ang dahilan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi, yung tungkol sa baby na sinabi mo. Sabi ni Marcos dito. Ah, sambit naman ito. Yes, she's pregnant. Sa confirmation na sinabi nito, ay hindi ni Marcos napigilan ang manlaki ng mga mata. Paulit-ulit ding nagre-replay sa kanyang isip ang sinabi nito na buntis si Lara. Buntis ang asawa niya. Gago siya pero hindi siya tanga. Of course, he is the father. Inalis naman ni Lara ang tingin sa doktor at inilipat niya yun sa asawa na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Hindi niya napigilan ang lumapit dito at umupo sa gilid ng kama nito. Hinawakan niya ang kamay nito at marahan niya iyong pinisil. Tumitig siya sa masuyo at puno ng pagmamahal dito hanggang sa bumaba ang tingin niya sa tiyan nito. Maliit pa iyon, pero pagkalipas ng 3 o 2 buwan ay lalaki na iyon. Lalaki na ang anak niya na nasa loob ng tiyan ng kanyang asawa. Anak niya? Darn! Hindi si Marcos makapaniwala na magiging tatay na siya. Hindi rin niya maipaliwanag sa sarili pero nag-uumapaw ang saya na nararamdaman ng puso niya sa isiping magiging magulang na sila ni Lara. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Lara. Napakurap-kurap din siya ng mata nang tumambad sa kanyang paningin ay puting kisame. Nagpalingalinga din siya sa paligid at puro puti ang nakikita ng mata niya. At base sa nakikita niya ay mukhang nasa ospital siya sa sandaling iyon. Pilit naman ni Lara na inaalala kung paano siya napunta doon. Eh ang huling naaalala niya ay nasa palengke siya at bumibili ng mga prutas. Hanggang sa maalala niya na umikot ang paningin niya at nawalan siya ng malay. At bago nawalan ng malay si Lara ay may mga brasong sumalo sa kanya at pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata ni Lara nang may ma-realize siya. Bigla din siyang nakaramdam ng grabing kaba. Ang lakas-lakas din ang tibok ng puso niya dahil sa kabang nararamdaman sa sandaling iyon. Tumaas din ang isang kamay niya patungo sa tiyan niya at marahan niya iyong hinaplos. Pinapakiramdaman niya ang baby niya sa loob ng tiyan. Hindi naman nila napigilan ang mapaiyak sa isiping baka na paano ang baby niya sa sinapupunan niya. Dahil kapag may nangyari dito na masama, hindi niya iyon kakayanin. Her baby is her life. Hindi rin nila napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Maya-maya ay napansin niya na bumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Hilampa din ang luha ang mga mata niya nang tumingin siya sa direksyon ng pinto habang hawak pa din ang kanyang tiyan. Lara! Banggit ng pamilyar na boses sa pangalan niya. At hindi ni Lara napigilan ang lalong pagpatak ng luha sa kanyang mata na makita niya kung sinong pumasok sa loob ng private room na kinaroroonan niya. Mama! Sambit niya. Humakbang naman ito palapit sa kanya. Kasunod nito ang papa niya na pumasok sa loob ng kwarto. Umupo naman ang mama niya sa tabi niya. Ang papa naman niya ay nanatiling nakatayo habang nakatingin sa kanya. Mama, nakausap niyo na ba ang doktor? Tanong ni Lara dito. Kamusta po ang baby ko? Habang tinatanong niya iyon ay patuloy pa din sa pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Naidalangin niya na sana ay okay ang baby niya. Na sana ay walang nangyaring masama dito. Hinawakan si Lara ng mama niya sa kamay at marahang pinisil iyon. Pagkatapos nun, masuyo siya nitong initian. Okay lang ang baby mo, Lara. Sagot nito sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Lara sa narinig na sinabi nito. Taimtim din siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil hindi nito pinapabayaan ang baby niya na walang nangyaring masama dito. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Maya-maya ay tanong ng mama niya sa kanya. Pinakiramdaman naman ni Lara ang sarili kung may nararamdaman ba siya sa katawan. Wala naman siyang ibang nararamdaman maliban sa bahagyang kirot sa ulo. Pero bearable naman ang sakit noon. Wala naman po, mama. Sagot niya dito. Narinig ni Lara ang malalim na buntong hininga ng papa niya sa isang tabi. Yan na yung sinasabi ko sa iyo, Lara. Maya-maya ay wika ng papa niya sa kanya. Napatingin naman si Lara dito at kita niya ang pag-aalala sa mukha nito
habang nakatingin sa kanya. Baka hindi kayanin ng katawan mo ang pagtatrabaho, lalo na sa kondisyon mo. Dagdag pa na wika nito. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi. Hindi naman ako napapagod sa trabaho, Papa. Sagot naman niya. Nagpakawala ulit ito ng malalim na buntong hininga. Hindi naman na ito nagbigay ng komento sa sinabi nito. Lara, inalis naman niya ang tingin sa papa niya at tumingin siya sa mama niya nang tawagin ito ang pangalan niya. Bakit po? Tanong niya na magtama ulit ang paningin nila. Sinabi naman ng doktor na okay ka na, pero kailangan mo pa ding magpahinga sa trabaho. Isipin mo na lang ang magiging anak mo. Sabi ng mama niya sa kanya. Baka makasama sa kanya ang pagtatrabaho mo, lalo na dito ka pa sa ospital nagtatrabaho. Naiintindihan naman ni Lara ang mama niya. Siyempre, sa ospital siya nagtatrabaho. Iba't ibang klaseng sakit ang naroon. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi, saka siya tumayo. Ayaw naman kasi niyang may mangyari na masama sa baby niya, at kasalanan niya yon kapag nangyari. Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo para maalis sa isip niya ayon. Isang ngiti lang isinagot ng mama niya sa kanya. Pagkatapos noon ay muling bumaba ang tingin niya sa tiyan niya at hinaplos niya iyon na puno ng pagmamahal. Maya-maya ay binalik niya ang tingin sa mama niya nang may maalala siyang itanong dito. Ma, paano po pala nalaman ang nangyari sa akin? Tanong ni Lara. Biglang sumagi kasi sa isip niya ang katanungan na iyon. Medyo napapaisip si Lara kung paano nalaman namang ito ang nangyari sa kanya. Kasi kung wala nagsabi sa mga ito sa nangyari sa kanya, ay wala ang mga ito doon sa ospital. Katrabaho kanya sa ospital ang nagpaalam sa mga ito. Napansin naman ni Lara na tumingin ang mama niya sa papa niya bago nito binalik ang tingin sa kanya. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga bago ito sumagot. Iyong bago nating kapitbahay, sagot ng mama niya sa kanya. Bahagya namang kumunot ang noon ni Lara sa narinig na sagot ng mama niya. Bagong kapitbahay po? Balik tanong niya. Matagal naman bago sumagot ang mama niya. Oo anak, yung negosyanteng nakabili sa bahay ni na Agnes? Sagot ulit ng mama niya. Siya ang nakakita sa iyo nung mawalan ka ng malay. Siya din ang nagdala sa iyo sa ospital at nagpaalam din sa amin ng papa mo sa nangyari sa iyo. Pagpapatuloy na wika ng mama niya sa kanya. Lalo lang namang kumunot ang noon ni Lara sa sinabi ng mama niya. Kilala niya ako? Tayo, mama? Tanong niya ulit. Wala na yata siyang katapusan sa pagtatanong. Well, hindi naman niya masisisi ang sarili. Hindi pa kasi nasasagot ang kuryosidad niya. Posibleng kilala sila nito dahil alam nito kung saan siya nakatira. At naalala ni Lara, bago siya nawala ng malay ay may pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Alam nito ang pangalan niya, kaya siguradong kilala siya nito. At baka nga kilala din niya ito. Isang tango lang naman ang isinagot ng mama niya. Pagkatapos nun, iniba na nito ang pag-usapan nila. Sigurado ka ba anak na wala ka ng masamang nararamdaman? Tanong niya dito. Tumango naman siya bilang sagot. Mabuti naman kung ganun, pwede na tayong umalis. Sabi naman nito sa kanya. Nagstay naman sila saglit doon hanggang sa napagpasyahan nilang umalis para umuwi na sa kanila. Hindi naman nagtagal ay nakarating na din silang tatlo sa bahay nila. Lara, anak, magpahinga ka muna para makabawi ka ng lakas. Wika ng mama niya sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot. Pagkatapos niyang magpaalam sa mga ito, ay naglakad na siya patungo sa kanyang kwarto para magpahinga. Napatingin si Lara sa pinto ng kwarto niya na makarinig siya ng mahinang katok mula doon. Bukas po yan! Wika naman ni Lara kung sino man ang kumakatok sa labas ng pinto ng kwarto niya. Maya-maya ay bumukas iyon at sumilip doon ang mama niya. Lara? Bakit ma? Tanong niya dito. Saglit naman na hindi nagsalita ang mama niya. Tumitig ito sa kanya hanggang sa bumuka ang bibig nito para magsalita. Nandyan yung bagong kapitbahay natin. Bumisita. Wika ng mama niya sa kanya. Ah, sambit naman niya. Gusto mo bang makausap siya? Maya-maya ay tanong ng mama niya sa kanya. Napansin din ni Lara na titig na titig ito sa kanya. Nakangiting tumango naman si Lara. Opo, mama. Gusto ko din pong magpasalamat sa kanya sa pagdala niya po sa akin sa ospital. Sabi niya dito. Well, balak talaga ni Lara na puntahan dito sa kabilang bahay para sana personal na pasalamatan nito sa pagtulong nito sa kanya. Kung hindi dahil dito, siguro may nangyari na sa kanyang masama. Mabuti na lang at nandun din ito kung nasaan siya
nang sandaling nawalan siya ng malay. At sa totoo lang, curious din siya sa bago nilang kapitbahay kung bakit siya sila nito kilala. O sige, puntahan mo na lang siya sa may sala. Sabi naman ng mama niya bago itutuloy ang lumabas ng kwarto. Bumaba naman si Lara mula sa pagkakasampa niya sa kanyang kama. Pagkatapos nun, tiningnan muna niya ang sariling refleksyon sa salamin kung maayos ba ang itsura niya. Pinasadahan niya ang buhok gamit ang kanyang daliri na makitang medyo magulo iyon. Nang okay na ang ayos ay lumabas na siya ng kwarto at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa sala kung nasaan ang bisita nila. Pero maya-maya ay napatigil si Lara mula sa paglalakad nang mamataan niya ang bisita nilang nasa sala ng bahay na. Nakatayo ito habang nakatilikod sa kanya at nakatingin ito sa graduation picture niya na nakasabit sa pader. Hindi rin napigilan ni Lara ang pagtibok ng mabilis ng puso niya sa sandaling iyon habang nakatitig siya sa nakatalikod na lalaki. Kilalang kilala ni Lara kung sino ang lalaking iyon at kahit na hindi ito lumingon sa kanya ay kilala niya ito. Tindig at likod lang nito ay kilalang kilala niya. Walang iba kundi si Marcos. Pero anong ginagawa nito sa bahay nila? Ito ba ang sinasabi ng mama niya na bisita nila? Ito ba ang sinasabi ng mama niya na bagong kapitbahay nila? Ito ba ang tumulong sa kanya nung nahimatay siya? Ito ba ang nagdala sa kanya sa ospital? Halos sunod-sunod na tanong ni Lara sa kanyang isipan. Wait! Kung ito ang nagdala sa kanya sa ospital nung nahimatay siya, ibig sabihin, alam na nito ang kondisyon niya. Alam na nito na buntis siya. Sa isiping yun, lalo lang tumibok ng mabilis ang puso niya. Alam ni Lara na hindi niya maitatago ng matagal ang kondisyon niya dito. Pero bakit hindi man lang pinatagal? Bakit ang bilis nitong nalaman? Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. At mukhang napansin ito ang presensya niya dahil lumingon ito sa likod niya. At kahit na anong gawin ni Lara, napigilan ng luhang gustong pumatak sa mga mata niya sa sandaling iyon, hindi niya iyon napigilan na magtama ang mga mata nilang dalawa. Her tears kept brimming in her eyes. Nang makita kasi niya ito muli makalipas ng 2 linggo, muling bumalik ang sakit sa puso niya. Muling bumukas ang sugat sa puso niya na ito din ang likha. Naalala niya yung ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya. Lara? Banggit ni Marcos sa pangalan niya. Tumaas naman ang isang kamay nito patungo sa mukha niya para punasan ang luhang na malibis sa kanyang pisngi. Kinagat din ni Lara ang ibabang labi para hindi naman siya mapaiyak sa harap nito. Hanggang maaari ay ayaw niyang ipakita dito na nasasaktan pa din siya hanggang ngayon. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi niya iyon inaasahan na magiging reaksyon niya sa muli nilang pagkikita. Akmang lalapit si Marcos sa kanya nang mapaatras siya. Nakita naman ni Lara ang sakit na bumalatay sa mukha nito sa ginawa niyang pag-atras. Pero hindi niya iyon pinagtuunan pa ng atensyon. May pinagtuunan kasi siya ng atensyon ay ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang sakit na biglang lumukob sa puso niya sa muli nilang pagkikita. Muli na naman siyang napaatras hanggang sa tumulikod siya at tatakbo sana si Lara patungo sa kwarto niya nang mapahinto at naglakad na lang. Naalala kasi niya na baka may masama pang mangyari sa baby niya kapag tatakbo siya. Lara! Narinig naman niya ang pagtawag ni Marcos sa pangalan niya pero hindi niya iyon pinansin. At nang makarating siya sa loob ng kanyang kwarto, agad niya iyong isinara at nilock. Natatakot kasi siyang sundan ito. Sumandal siya sa nakasarang pinto. At hindi naman niya napigilan ang mapaiyak sa sandaling iyon. Tumaas naman ang isang kamay ni Lara para haplusin ang tiyan at para kumuha doon ng lakas. Maya-maya ay napaigtad siya na makarinig siya ng sunod-sunod at mahinang katok mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Tinakpan niya ang bibig para hindi marinig ang paghikpi niya. Lara? Anak? Nakahinga ng maluwag si Lara nang boses ng mama niya ang narinig niya mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Akala kasi niya ay si Marcos ang nasa labas. Mama, paalasin niyo po siya. Ayoko po siyang makita. Wika naman ni Lara dito. Sa sandaling iyon, alam na siguro ng mga magulang niya kung sino sa buhay niya si Marcos. Siguro, alam na namang ito na ang lalaki ang ama na pinagbubuntis niya. Na ito ang lalaking kinuwento niya. Umalis na siya, anak. Sagot naman ng mama niya sa sinabi niya. Pagkatapos noon ay narinig niya ang pagbuntong hininga ng mama niya mula sa labas. Hindi naman kasi soundproof ang kwarto niya. Pwede mo bang buksan ang pinto? Gusto kitang makausap. Maya-maya ay wika nito sa kanya. Saglit naman ni Lara na kinagat ang ibabang labi. Pagkatapos noon,
pinunasan din niya ang luha sa kanyang pisngi. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago niya binuksan ang pinto ng kwarto niya. Mama? Sambit niya sa pangalan ng mama niya na magtama ang paningin nilang dalawa. Ngumiti naman ito ng masuyo sa kanya. Niluwagan naman niya ang pagkakabukas niya ng pinto para papasukin niya ito sa loob. Nang tuluyang makapasok ang mama niya, sinara niya ang pinto. Humakbang naman ang mama niya palapit sa kama niya at tumupo ito sa ibabaw noon. Pagkatapos nun, tinapik nito ang ibabaw ng kama niya na sa tabi nito. Nakuha naman agad ni Lara ang gustong ipahiwatig ng mama niya. Naglakad siya palapit dito at tumupo siya sa tabi nito. Hinawakan naman ng mama niya ang kamay niya at marahan niya itong pinisil. Titig na titig naman ito sa mukha niya. Pilit naman niyang sinasalubong ang mainit na titig nito. Siya ang asawa mo, hindi ba Lara? Wika ng mama niya sa kanya. Hindi din yun isang pagtatanong kundi pagkukumpirma. Kinagat niya ang ibabang labi niya. Pagkatapos niyon ay tumango siya. Ayaw niyang magsalita dahil baka pumiyok ang boses niya. Nagpakawala ulit ang mama niya ng buntong hininga. Hinaplos din nito ang kamay niyang hawak nito sa sandaling iyon. Nung kumatok siya sa bahay kahapon para ipaalam ang nangyari sa iyo, hindi pa namin alam na siya ang asawa na tinutukoy mo sa amin. Wika ng mama niya sa kanya. Hindi naman siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatitig at nakikinig dito. At kalaunan, pinakilala niya ang sarili niya sa amin. Sinabi niya na asawa mo nga siya at humingi siya ng tawad sa amin ng papa mo sa ginawa niya sa iyo. Sa atin. Sinabi niya sa amin na mahirap patawarin ang mga ginawa niya. Pero handa siyang maghintay ng matagal, mapatawad lang namin siya. Mapatawad mo siya. At napatawad na namin siya ng papa mo, Lara. Hindi kasi makakabuti kung magtatanim kami ng galit. Tingnan mo nangyari sa kanya. Nagtanim siya ng galit simula pa lang. Pero anong nangyari sa kanya? Pinagsisihan niya ngayon ang mga ginawa niya. Paliwanag ng mama niya sa kanya. Kung sana ay madali lang ang ginawa nito sa kanya. Paulit-ulit siya nitong sinaktan. Paulit-ulit din siyang nagpakatanga sa pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Oo, aaminin niya sa sarili niya. Nasa puso pa din niya ito. Hindi pa rin iyon nawawala. Pero natatakot siyang sumugal ulit. Natatakot siya na baka kapag hinayaan na naman niya itong pumasok sa buhay niya, baka ulitin na naman ito ang mga ginawa nito sa kanya. Baka muli na naman siyang masaktan. Okay lang naman na masaktan siya, lalo na at sanay na siya. Pero ngayon kasi, hindi lang siya maaapektuhan kung sakali. Dalawa na sila, ang magiging anak niya. At ayaw ni Lara na maramdaman dito ang sakit na nararamdaman niya. Wala siyang inilihim, pati nga din yung sakit na nararamdaman niya kapag naaalala niya ang ginawa nito sa kanya. Maya-maya, nagpakawala si Lara ng malalim na buntong hininga. Anong gagawin ko? Tanong niya kay Nadja. Sa totoo lang, hindi alam ni Lara ang gagawin. Hindi niya alam ang gagawin sa isiping nasa malapit lang ito. Lalo na't naging kapitbahay pa nila ito. Hindi naman niya alam kung anong iniisip o pinaplano nito, kung bakit ito naroon sa kanila, kung bakit ito binili ang bahay sa mismong tapat nila. At syempre, hindi may iwasan na magkikita silang dalawa. Darn! Narinig naman ni Lara ang pagbuntong hininga din ni Nadja mula sa kabilang linya bago ito nagsalita. Kung mahal mo pa, pansinin mo. Makipag-reconcile ka sa kanya. Kung hindi mo naman mahal, edi wag mong pansinin. Deadmahin mo. Simple as that. Wika naman ito sa kanya. Tapos ang problema. Pero nandito pa yung sakit sa puso ko. Sambit ni Lara sa mahinang boses. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko yung ginawa niya. Nararamdaman ko pa din yung sakit. Dagdag ng wika niya. Sabi nga nila Lara, it takes time to heal all wounds. Wika nito. Sa pagkakataong yon, sumeryoso na ang boses nito. Kung hindi pa din nawawala ang sakit na nararamdaman mo para sa kanya, kung hanggang ngayon ay sasaktan ka pa din, hintayin mo na lang na tuluyang mawala yung sakit sa puso mo bago mo siya kausapin. Hintayin mong maging ready ka na kausapin siya. Pagpapatuloy na wika ni Nadja sa kanya. Alam kong mahirap pero kakayanin. Nagpakawala sila lang ng malalim na buntong hininga. Ilang minuto pa silang nag-usap ng dalawa ni Nadja para itong love guru sa pagbibigay ng advice sa kanya. Tahimik lang sila na nakikinig sa advice ito hanggang sa magpaalam na ito sa kanya. Ipinikit naman ni Lara ang mga mata nang mawala sa kabilang linya ang kaibigan. Pagkatapos noon,
Tumaas ang isang kamay niya patungo sa dyan niya at masuyo niya iyong hinaplos. Pasensya na baby kung hindi ko pa kayang kausapin ang daddy mo. Nasasaktan pa din kasi si mommy. Pagkausap ni Lara sa baby na nasa sinapupunan niya habang patuloy niya iyong hinahaplos. Pinigilan ni Lara ang wag mapaiyak sa sandaling iyon. Hindi kasi makakabuti sa baby niya kung lagi siyang emosyonal, kung lagi siyang nalulungkot. Iminulat na niya ang mga mata. Pagkatapos nun ay pinilit niyang umiti. Tumayo na rin si Lara mula sa pagkakaupo niya sa kama. Kinuha niya ang tuwala niya at lumabas siya ng kwarto para pumunta sa banyo para maligo. Wala kasing banyo sa loob ng kwarto niya since maliit lang iyon. Nang makapasok si Lara sa banyo, malapit sa may kusina, nilak niya ang pinto at sinabit ang tuwalyang hawak. Tinanggal din niya ang suot na damit hanggang sa wala na siyang saplot sa katawan. Pagkatapos nun, binuksan niya ang faucet at tilagyan niya ng timba ang tubig. Wala naman kasi silang shower sa banyo. Napatingin siya sa tubig na nanggagaling sa faucet nila nang makita na medyo konti lang ang dumadaloy na tubig doon. Mukhang mahina ang daloy ng tubig ng water district sa kanila. Hindi na iyon pinagtuunan ng pansin ni Lara. Nang makalahati na niya ang timba ng tubig ay nagumpisa na siyang maligo. Gamit ang tabo, kumuha siya ng tubig at ibinuhos niya iyon sa katawan. Pagkatapos ay inumpisa na niyang sabunin ang kanyang katawan. Pero maya-maya ay napatigil si Lara sa pagsabon sa katawan na makita niyang tuluyan ang nawala ang tubig na pumapatak sa faucet nila. Ah! Sambit ni Lara habang nakatingin siya doon. Sinilip naman ni Lara ang timba kung may laman pa iyon, pero konti na lang. Isang tabo lang ang nandoon. Hindi yun kasya sa may sabon na katawan niya. Kinuha ni Lara ang tuwalyang nakasabit at itinapin niya iyon sa katawan. Pagkatapos nun, binuksan niya ang pinto ng banyo at sumilip siya doon. Ma! Tawag ni Lara sa atensyon ng mama niya na nasa kusina. Maya-maya ay lumapit naman ang mama niya sa kanya. Ma, wala pong tubig sa faucet, sabi niya. Wika naman ng mama niya. Tumingin naman ito sa katawan niya at napansin ito na hindi pa siya nakakatapos sa paliligo. Saglit, magpapagip ako sa posto ng tubig. Wika naman ng mama niya sa kanya. Tumalikod ito para pumunta ng labas ng bahay nila kung saan may posto doon. Pumasok naman muli si Lara sa loob ng banyo at inintay niya ang pagbalik ng mama niya. Hindi naman niya inalis ang tuwalyang nakatapi sa katawan niya habang hinihintay niya ang mama niya. Makalipas naman ang ilang minuto, nakarinig si Lara ng katok mula sa labas. Binuksan niya iyon sa pag-aakalang ang mama niya ang kumakatok. Pero nanlaki ang mga mata ni Lara na makita niya na hindi ang mama niya ang napagbuksan niya ng pindo ng banyo at walang iba kundi si Marcos. Para siyang na-estatwa sa kinatatayuan sa sandaling iyon dahil hindi siya makakilos. Ako na lang nagpresinta na magbuhat nito para dalhin sa'yo, wika ni Marcos sa kanya. Hindi naman na siya nito hinintay na magsalita. Itinulak nito ng bahagya ang pinto ng banyo para makapasok ito doon. Where do I put this? Tanong nito sa kanya. Tinutukoy ang dalawang timba na puno ng tubig na hawak nito. Lara? Banggit ni Marcos sa pangalan niya na hindi pa siya nagsasalita. Napakurap-kurap naman si Lara ng mga mata. At sa pagkakataong iyon, doon lang siya nakakilos at nakapagsalita. Ilapag mo na lang dyan, sabi ni Lara dito. Okay, sabi naman ito. Pagkatapos noon, ibinaba nito ang hawak sa lapag. Tumingin naman ito sa kanya. At halos hindi si Lara makatingin diretso sa mga mata nito. Kasya na ba yung tubig sa'yo o kailangan ko pang mag-igip? Tanong ni Marcos. Okay, hindi na natapos si Lara ang iba pa niyang sasabihin na maramdam niya ang pagluwag ng pagkakabuhol ng tuwalyang nakatapi sa hubad niyang katawan. Huli na para hawakan niya iyon dahil nahulog na iyon sa sahig. Nanlalaki naman ang mga mata ni Lara nang mapansin na parang natulos sa kinatatayuan si Marcos habang nakatitig ito sa hubad niyang katawan. Napansin din niya ang pamumula ng pisngi nito at sunod-sunod na pagdulok nito. Nang makabawi sa pagkabigla, agad ni Lara na pinulot ang tuwalyang nahulog at mabilis niya iyong ipinulupot sa katawan. Labas na! Wika ni Lara dito. Hindi niya napigilan ang pagkautal ng boses sa sandaling iyon. Saglit naman na hindi nakakilos si Marcos, pero nang mahimasmasan, mabilis din itong lumabas ng banyo. Pagkalabas, agad naman ni Lara na sinara ang pinto at nilak niya iyon. At napasandal si Lara sa pinto habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso.
Hindi napigilan ni Lara na hawakan ang kaliwang dibdib niya kung nasaan ang puso niya dahil sa lakas ng tibok ng puso niya sa sandaling iyon. At kahit na hindi siya nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin, alam niya na kasimpulan ng kamatis ang magkabilang pisngi niya dahil sa hiyang nararamdaman. Hindi naman iyon ang unang beses na nakita ni Marcos ang hubad na katawan niya. Hindi lang nito iyon nakita, nahawakan at natikman pa nga nito. At hindi lang iyon, nabuntis na nga siya nito pero pakiramdam pa siya ng hiya. Oh God! Pinilig na lang ni Lara ang ulo. Nakasilip si Marcos sa kabilang bahay. Hinihintay kasi niyang matanaw kahit sa malayo man lang si Lara. Magkakasya muna siya sa pagtanaw dito ng malayo dahil mukhang hindi pa ito handa na makita at makausap siya. Gaya na lang sa nangyari kahapon na kung saan bumisita siya sa bahay ng mga ito para kausapin ito. Maluwag naman siyang tinanggap at pinapasok ng mga magulang ni Lara sa loob ng bahay ng mga ito. Nagpapasalamat si Marcos kahit papaano dahil pinatawad siya ng mga magulang ni Lara nang humingi siya ng tawad sa mga kasalanan na gawa niya sa mga ito at sa anak mismo ng mga ito. Akala ni Marcos, mahihirapan siya na makuha ang pagpapatawad ng mga ito pero nagkamali siya. They forgive him easily. Hindi daw kasi makakabuti kung magtatanim ang mga ito ng galit para sa kanya. And they were right. Noong nagtanim kasi siya ng galit sa puso, ay mali ang kinalabasan. Dapat matuto siyang magpatawad. Karma is real talaga. He thanked them at sinabi din niya na kung pwede ay payagan siya ng mga ito na suyuin si Lara. At bago naman siya payagan ng mga ito na suyuin ang anak, ay tinanong siya ng papa ni Lara kung ano ang nararamdaman niya para sa anak ng mga ito. Sinabi naman ni Marcos ang totoong nararamdaman niya. Sinabi niyang mahal na mahal niya si Lara at handa siyang gawin ng lahat, mapatawad lamang siya nito at bumalik ito sa kanya dahil gusto niyang maging buo ang pamilya nilang dalawa. Nung nalaman niyang buntis si Lara kahapon, mas gusto niyang magpursige para mapatawad siya nito, para bumalik ito sa kanya dahil sa magiging anak nila. Gusto niya na nasa tabi niya ito habang pinagbubuntis ito ang baby nila. Gusto niyang nasa tabi siya nito kapag nanganak ito, makita ang anak sa paglaki at makasama ang mga ito habang buhay. Habang sinasabi ni Marcos iyon, titig na titig siya sa mata ng papa nito. Gusto kasi niyang ipakita ang sinseridad niya dito, na seryoso siya at mukhang nakuha niya ang loob nito dahil pinayagan at pinapangako siya na huwag na niyang papaiyakin si Lara at aalagaan niya ito at ang magiging anak nila kapag binigyan siya ulit ni Lara ng isa pang pagkakataon. Nangako naman si Marcos sa mga ito dahil yun naman ang gusto niyang gawin. Maya-maya ay napaayos si Marcos ng tayo na makita niyang bumukas ang pinto ng bahay ng mga ito. Akala niya ay si Lara ang lalabas doon, pero laking dismaya ni Marcos na makitang ang mama nito iyon. Nakita niya na naglalakad ito patungo sa poso na nasa bakuran ng mga ito. Nakita din niya na nag-iigib ito at na makitang akmang bubuhatin na nito iyon, lumabas si Marcos mula sa pinagtataguan at naglakad siya palapit dito. Ma'am! Wika ni Marcos na tuluyan siyang nakalapit. Nag-angat naman ito ng tingin patungo sa kanya. Oh, Marcos, ikaw pala! Wika nito nang magtama ang paningin nilang dalawa. Ngumiti naman siya. Ako na po magbubuhat niyan, sabi ni Marcos dito maya-maya. Saan niyo ba ito dadalhin? Tanong niya. Bigla kasing nawala ng supply ng tubig sa gripo at nasa kalagitan ng paliligo si Lara. Sagot naman ito sa kanya. Ah, sambit naman ni Marcos. Pagkarinig sa pangalan ni Lara, hindi niya napigilan ang pagkabog ng dibdib. Okay lang po ba na ako na maghati dito kay Lara? Tanong niya dito. Kung yun ang gusto mo, Marcos. Wika naman ito. Tumango naman siya bilang sagot. Opo, sabi niya. Sige, dalhin mo na yung timba na may tubig sa loob para makapaligo na si Lara. Wika naman ito sa kanya. Pagkatapos nun, sinabi nito sa kanya kung saan matatagpuan ang banyo ng mga ito. Sige po, dalhin ko na ito sa loob. Paalam na niya. Binuhat na ni Marcos ang dalawang timba na may lamang tubig at saka siya pumasok sa loob ng bahay ng mga ito para ibigay iyon kay Lara. Nang nasa tapat na si Marcos ng banyo, ibinaba niya ang hawak at kumatok siya ng mahina sa pinto. Maya-maya ay bumukas iyon at sumilip si Lara. Ako na lang ang nagpresenta na magbuhat ito para dalhin sa'yo. Wika niya dito.
Pagkatapos nun, tinulak niya ang pinto pabukas para makapasok siya. Tinanong din niya ito kung saan niya nilalagay ang timba na may lamang tubig. Muntik na rin ni Marcos itong tawagin sa endearment nilang dalawa noon. Kung di lang siya nakapagbelo nang hindi pa ito sumasagot sa tanong niya at nakatitig lang sa mukha niya. Sinagot naman siya nito. At tinanong niya ito kung kasya ba ang tubig para dito dahil kung hindi ang sagot ito, handa siyang mag-igib para dito kahit na hindi niya iyon ginagawa. Akmang sasagot ito sa kanya na mapatigil ito ng malaglag ang tuwalya na kapulupot sa katawan nito sa sandaling iyon. At para si Marcos natuklaw ng ahas na makita niyang muli ang hubad nitong katawan. Hindi siya nakakilo sa kinatatayuan habang titig na titig siya sa kahubadan nito. Hindi rin niya napigilan ang pamulahan ng mukha at sunod-sunod na napalunok. Labas na! Wika naman ni Lara sa kanya. Doon naman nahimasmasan si Marcos. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo. Pagkalabas ay agad namang isinara ni Lara ang pinto. Nakaramdam naman ng pamamawi si Marcos sa sandaling iyon. Napatingin din siya sa ibang bahagi ng katawan niya na maramdamang unti-unting nagre-react ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Fuck! Hindi ni Marcos napigilan ang mapumara sa isip nang maramdaman ang paninikip ng suot na pantalon sa sandaling iyon. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga para kalmahin ang sarili. Pero kahit na anong gawin niyang pag-inhale at exhale ay ayaw pa din niyong kumalma. Saglit ni Marcos na ipinikit ang mga mata at saka siya naglakad palabas ng bahay ng mga ito. Halos malalaki ang hakbang niya, makarating lang siya sa loob ng bahay na binili niya. Dumiretso siya sa banyo. Pagkatapos yun ay agad niyang hinubad ang lahat ng saplot sa katawan. Binuksan niya ang shower at tumapat siya doon. Hinayaan ni Marcos ang malamig na tubig na dumalay sa katawan niya para patayin ang init ng katawan na biglang naramdaman niya. Halos kalahating araw ay nanatili si Lara sa loob ng kanyang kwarto. Ayaw niyang lumabas ng kwarto sa isiping baka muli niyang makita si Marcos. Alam naman ni Lara na hindi niya maiiwasan ito. Pero ayaw pa niya itong makita lalo na sa eksenang nangyari sa kanilang dalawa kanina sa banyo. Hindi kasi niya inaasahan na itong uutusan ng mama niya na mag-igib ng tubig para sa kanya at ito mismo magdadala noon, mismo sa banyo. Hindi rin ni Lara inaasahan na matatanggal ang tuwalyang nakapulupot sa katawan niya. Yun tuloy, nakita muli nito ang hubad niyang katawan. Ipinilig na lang ni Lara ang ulo para maalis sa isip niya yun. Pagkatapos nun, muli niyang pinagtuunan ang hawak na cellphone at naglaro siya ng wordscapes para libangin ang sarili dahil wala siyang ginagawa. Nabubor na kasi siya at hindi sanay si Lara na walang ginagawa. Maya-maya, inalis ni Lara ang tingin sa cellphone at napatingin sa direksyon ng pinto na makarinig siya ng mahinang katok sa labas ng pinto ng kwarto. Saglit siyang napatitig doon hanggang sa nagsalita siya. Sino yan? Tanong ni Lara. Kung dati-dati hindi na siya nagtatanong kung sinong kumakatok sa pinto, ngayon ay gusto niyang tanungin kung sinong kumakatok. She learned her lesson. Mahirap na, baka si Marcos na naman yun. Lara, ako ito. Narinig naman niya ang boses na iyon ng mama niya mula sa labas ng kwarto niya. Ah, wika naman ni Lara. Bumaba naman siya mula sa pagkakasampa niya sa kama at naglakad siya palapit sa pinto para buksan ang mama niya. Bakit po, ma? Tanong niya nang tuluyan na niyang mabuksan ang pinto at na magtama ang mga mata nilang dalawa. Ngilitian naman siya ng mama niya. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Halika na at kakain na. Wika nito sa kanya. Ngumiti si Lara sa mama niya. Sige po. Wika naman niya. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang lumabas ng kwarto at sabay na sila ng mama niya na naglakad papunta sa kusina. Anong ulam ang niluto niyo, mama? Tanong ni Lara dito habang naglalakad sila. Hindi kasi niya nakita ang niluto nito dahil nagkulong na siya sa loob ng kanyang kwarto. Nagluto ako ng pinakbit at nagprito din ako ng galunggong. Sagot sa kanya ng mama niya. Naglaway si Lara sa sagot ng mama niya. Favorite din niyang gulay ay ang pinakbit. Isa din iyon sa specialty ng mama niya na lutuin. Binasa ni Lara ang ibabang labi nang maamoy niya ang pinakbit na makapasok silang dalawa sa loob ng kusina. Bigla tuloy siyang ginutom kahit na hindi pa naman talaga siya gutom nung tawagan siya nito para kumain na. Nakita rin ni Lara na nakahanda na ang mesa. Maya-maya, hindi niya napigilan na mapakunot ang noo na makita na apat ang pinggan na nakapatong sa mesa. Akmang bubuka ang bibig ni Lara para sana magsalita na mapahinto siya nang marinig niya ang boses ng papa niya
at ng isang pamilyar na boses mula sa likod niya. Napalingon naman si Lara sa kanyang likod at hindi niya napigilan ang manlaki ng kanyang mata na makita niya kung sino ang kasama ng papa niya sa sandaling iyon. Walang iba kundi si Marcos. Ano naman kaya ang ginagawa nito sa bahay nila? At bakit kasama nito ang papa niya? At base sa ngiti na nakapaskil sa labi ng mga ito, parang close na close pa ang dalawa, na para bang matagal na magkakilala ang mga ito? Nasabi ni Lara sa sarili. Napatingin naman sa kanya si Marcos. At nang magtama ang mga mata nila, otomatiko namang umiti ito. Iniwas naman ni Lara ang tingin dito. Sinuway din niya ang puso nang maramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa sandaling iyon. Ngilitian lang siya pero mabilis na agad ang tibok ng puso niya. Maupo na kayo at kakain na. Wika naman ng mama niya sa kanila maya-maya. Lara, maupo ka na. Wika naman ng mama niya nang hindi pa siya kumikilos mula sa kinatatayuan niya. Nanatili pa din kasi siyang nakatayo. Nagpakawala si Lara ng malalim na buntong hininga bago siya humakbang patungo sa mesa. At akmang hihilahin niya ang silya nang mapahinto siya ng unahan siya ni Marcos. Ito ang nakila ng silya para sa kanya. Pigil naman ni Lara ang sarili na huwag siyang mapasuyap dito. Ayaw kasi niyang matitigan ito. Baka lalong kumabog ang puso niya. Hindi pa nga ay nakaka-recover ng ngitian siya nito kanina. Wala namang imik na umupo siya doon. At mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Lara na humila na din ito ng silya at umupo ito sa tabi niya. Naamoy ni Lara ang pabango ni Marcos. Nanunuot kasi iyon sa ilong niya. Right at the moment, she wanted to sniff his smell but she controlled herself. Darn! Huwag naman sana niyang paglihian ang amoy nito. Dahil kung pinaglilihian niya yon, paano na siya? Tumaas ang isang kamay ni Lara patungo sa kanyang tiyan at hinaplos iyon. Kinausap din niya ang baby niya sa kanyang isip na sana huwag nitong hanapin ang amoy ng daddy nito. You okay, Lara? Maya-maya ay narinig niya ang tanong na iyon ni Marcos. Nang sulyapan ni Lara ito sa kanyang tabi, nakatitig ito sa tiyan niyang hinahaplos niya sa sandaling iyon. Inalis ito ang tingin sa tiyan niya at nagangat ito ng tingin patungo sa mukha niya. At nakita ni Lara ang pag-aalala na nakabalatay sa mukha nito na magtama ang mga mata nilang dalawa. Okay ka lang? Tanong nitong muli sa kanya. Hindi lang sa mukha mababakasan ng pag-aalala, pati pa sa boses ito ay mababakasan din. Okay lang ako. Sagot naman ni Lara sabay iwas ang tingin dito. Inalis din niya ang kamay na nakahawak sa tiyan niya. Mukhang inakala nito na sumasakit ang tiyan niya dahil hawak niya iyon. Mula naman sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Lara na nakatitig pa ito sa kanya. Pero nang magsalita ang mama niya, doon ay ito rin less ang tingin. Nakahinga na maluwag si Lara. Lara, ikaw na magpray. Sabi sa kanyang mama niya maya-maya. Tumango si Lara. Pagkatapos nun, ipinikit niya ang mga mata at nagdasal. Nagpasalamat naman si Lara sa Panginoon sa pagkain na nakahain sa mesa nila at sa patuloy na pagbibigay ng panoon ng blessing sa kanila. Hanggang sa matapos siyang nagdasal at nagbulat siya ng mga mata. At nang mapatingin si Lara sa kanyang gilid, bahagyang nanlaki ang mga mata niya na makitang titig na titig pa rin si Marcos sa kanya. At nang mapansin itong nakatingin siya dito, iniwas din ito ang tingin sa kanya. Mukhang kanina pa nakatingin si Marcos sa kanya nang nakapikit ang mata niya at nagdadasal siya. Marcos, iho, kain ka na din. Wika ng papa niya dito. Iho? Kailan pa tinawag ng papa niya si Marcos na iho? Mukhang close na talaga ang dalawa. Naisip ni Lara. At kumibot-kibot ang labi ni Lara sa sandaling iyon. Yes po. Sagot naman ni Marcos sa papa niya. Napansin ni Lara na kinuha ni Marcos ang platong may lamang kanin. Akala niya ilalagyan nito ang sarili nitong plato. Pero nagulat na lang siya nang lagyan nito ng kanin ang plato niya. Kain ka na din. Wika nito sa kanya. At akmang lalagyan din ito ng ulam ang plato niya na magsalita siya. Ako na! Sabi ni Lara dito. Kinuha niya ang hawak nito at hindi sinasadyang nagdikit ang mga kamay nilang dalawa. Nakaramdam naman si Lara ng parang kuryente na dumaloy sa buong katawan niya na magdikit ang mga balat nila. At alam niyang naramdaman din ito iyon dahil natigilan nito sa tabi niya. Lagi naman niyang nararamdaman yon noon pa pero hindi pa din siya nasasanay. Kinuha na ni Lara ng tuluyan ang hawak nitong mangkok na naglalaman ng ulam dito. Kain na! Sabi na lang ni Lara dito. Mula naman sa gilid ng mata niya,
Nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Marcos. Mukhang nagustuhan nito ang sinabi niya. "I will," sagot naman ito sa kanya na nakangiti. Palakad-lakad si Lara sa loob ng kanyang kwarto. Hindi kasi siya mapakali sa sandaling iyon. May gusto kasi siyang gawin, pero nagdadalawang isip siya na gawin iyon. Hanggang sa huminto siya sa paglalakad at hinaplos ang tiyan niya. "Baby, mukhang inaasar mo si Mommy," kausap ni Lara dito. Hindi rin niya napigilan na mapanguso habang nakatitig siya sa tiyan. Hinahanap-hanap kasi ng ilong niya ang amoy ni Marcos. Kanina lang nanuot iyon sa kanyang ilong na magkatabi sila sa pagkainan, pero ngayon ay hinahanap-hanap na niya. Sinubukan naman ni Lara na umamoy ng ibang amoy o ibang pabango, pero ang amoy pa din ito ang gusto niya at hinahanap. Mukhang hindi nakinig ang baby niya sa kanya. Kanina nang sabihin niyang huwag sana nitong hanapin ang amoy ng daddy nito. Pinaglilihian niya tuloy ang amoy ni Marcos. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lara. Saglit din siyang napapikit ng mga mata. At nang hindi siya makatiis ay lumabas siya ng kwarto. Kailangan niya makuha ang gusto dahil ayaw niyang mag-suffer ang baby niya. Hinanap ni Lara ang mama niya at nakita niya ito sa kusina. "Ma!" Tawag ni Lara sa atensyon ng mama niya. "Oh, Lara, bakit?" Tanong ng mama niya na magtama ang paningin lang dalawa. "Ma, pwede po bang pumunta kayo sa kabila?" Hingi niya ng pabor dito. Napansin naman niya ang bahagyang pagkunot ang noo ng mama niya habang nakatingin sa kanya. "Bakit ako pupunta?" Tanong ulit ito. Saglit si Lara na hindi nakasagot. Nahihiya kasi siyang sabihin dito kung bakit gusto niyang papuntahin ang mama niya sa kabilang bahay. Pero bumuka din ang bibig niya para sumagot. "Ihiraman niyo po ako ng damit ni Marcos." Wika ni Lara at habang sinasabi niya yon, halos hindi siya makatingin diretso sa mga mata ng mama niya dahil sa hiyang nararamdaman. At kahit hindi rin siya nakatingin sa sariling refleksyon, ay alam niyang pulang-pula na magkabilang pisngi niya sa sandaling iyon. "Ah!" Sambit naman ng mama niya nang marinig nito ang sinabi niya. Maya-maya, sumilay ang ngiti sa labi nito. Lalo tuloy na mula ang pisngi ni Lara dahil doon. "Pinaglilihian mo ang amoy ni Marcos?" Wika sa kanya ng mama niya. Nahihiyang tumango naman si Lara. Hindi na niya yon ikakaila dito. Mama naman niya ito. "Bakit hindi ikaw manghiram sa kanya?" Kumibot-kibot naman ang larang binima Lara. "Kayo na lang, mama," sabi niya. Nahihiya siyang pakiharapan si Marcos, lalo na ang sabihin dito ang kailangan niya. Alangan naman kasi na sabihin niya sa harap nito na pinaglilihian niya ang amoy nito. Saglit naman siyang tinitigan ng mama niya bago ito nagsalita. "Okay, hihiraman kita ng damit ni Marcos." Maya-maya ay wika ng mama niya sa kanya. Ngumiti naman siya. "Thank you, mama." Isang tangulang isinagot dito. Pagkatapos noon, lumabas na ito ng kusina. Bumalik si Lara sa kanyang kwarto at doon siya naghintay ng pagbabalik ng mama niya. Hindi naman nagtagal ay nakarinig ulit si Lara ng katok na nanggaling sa pinto ng kwarto niya. "Pasok!" Masiglang wika niya. Excited na kasi siya na maamoy ang damit ni Marcos. She wanted to sniff his clothes. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto niya at nanlaki ang mga mata ni Lara na makita na si Marcos ang pumasok doon. Hindi rin ni Lara napigilan ang pagtibok na mabilis ng puso niya na magtama ang mga mata nila. "Akala ko ba, Lara, you learned your lesson?" Wika ng bahagi ng isip niya. "He looks fresh right at the moment." Nakasuot ito ng maong na pantalon at isang puting V-neck shirt. Bakat na bakat ang suot itong shirt sa matipunong dibdib nito at ang muscles nito sa braso. Ipinilig na lang ni Lara ang ulo. Kung ano-anong iniisip niya. Mamaya eh, yun na naman ang paglihian niya. Tumikhim si Lara bago siya nagsalita. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Lara nang tuluyan ang nakapasok si Marcos sa loob ng kwarto niya. Isinandal naman nito ang likod sa pader habang nakatitig sa kanya. Pilit naman niyang sinasalubong ang mainit na titig dito sa kanya. Mabuti na lang din at nakaupo siya sa gilid ng kama. Dahil kung hindi, baka natumba na siya dahil sa panlalambot ng tuhod niya. Nagpunta si mama sa bahay. Wika ni Marcos. Hindi naman ni Lara napigilan ang mapataas ng isang kilay. Kailan pa nito tinawag ng mama ang mama niya? Hindi siya na-inform. Nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. "Kailangan mo daw ako," sabi nito habang hindi inaalis ang titig sa kanya. Bahagya namang nanlaki ang mga mata ni Lara sa sinabi nito.
Anong sinasabi nitong kailangan niya ito? Mukhang mali yata ang nirelay ng mama niya. Pinaglilihian mo daw ang amoy ko. Dagdag pa na wika nito. Dahil nakatingin si Lara dito ay nakita niya ang pagkislap ng Martitonto sa sinabi niya. Hindi kita kailangan, sabi naman ni Lara. Napansin niya ang pagbabago na ekspresyon ng mukha nito sa sinabi niya. Kung kanina ay kumislap iyon, ngayon naman ay napansin niya ang pagbalate ng sakit sa mata nito. Pero para lang iyong bulang biglang naglaho, dahil minsang pagkurap ay nawala iyon. Gusto ko lang humiram ng damit mo, dagdag pa na wika ni Lara. Ah, sambit naman ito. Saglit itong hindi nagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya hanggang sa manlaki ulit ang mga mata ni Lara nang walang pasabing hinubad ni Marcos ang damit ito sa harap niya. Napakurap-kurap si Lara ng mga mata habang titig na titig siya sa matitipunong dibdib nito at six-pack abs nito na matagal na niyang hindi nakita. Anong ginagawa mo? Tanong niya kay Marcos. Sa halip naman na sagutin siya nito ay naglakad ito palapit sa kanya. Huminto ito ng ilang di pa palang ang pagitan nila. Halos pigil din niya ang hininga na magangat siya ng tingin patungo sa mukha nito. He was towering her. Here! Wika ni Marcos sa baritonong boses sabay apat kay Lara ng puting t-shirt ito na hinubad nito kanina. Saglit naman si Lara na hindi nakakilos bago niya dahan-dahang itinaas ang isang kamay para kunin iyon. If you wanted to lend another shirt for me, don't hesitate to tell me, he said in a baritone voice. She bit her lower lip. Saglit pa siyang tinitigan ni Marcos bago ito nagpaalam sa kanya. Pero akmang lalabas na ito ng pinto ng kwarto ni Lara nang mapatigil ito. Muli itong lumingon sa kanya. Masaya ako na amoy ko ang pinaglilihaan ninyong dalawa ng anak natin, wika ni Marcos kay Lara bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Mukhang nasanay na si Marcos na kumain sa bahay ni Lara kasi nitong makalipas na araw ay doon na ito madalas kumain. Agahan, tanghalian at kahit sa apuna nila ay kasabay na nila itong kumakain. Wala naman si Larang nagawa dahil mukhang ang mga magulang niya ang nag-invite dito para sabayan sila. At sa mga araw na lumipas, kitang-kita ni Lara ang closest ito sa mga magulang niya na parabang matagal na ang mga ito na magkakilala. Hindi naman niya alam kung ano ang ginawa o sinabi nito sa magulang niya para makuha nito ng buo ang tiwala ng mga ito, lalo na ang papa niya. Sa totoo lang din, wala si Larang ideya kung ano ang plano nito kung bakit ito naroon, kung bakit nito binali ang bahay at lupa sa tapat ng bahay nila. Kung siya naman ang pake nito doon, bakit hindi ito gumagawa ng paraan? Bakit hindi na ito muling nag-i-initiate na kausapin siyang muli? Ipinilig na lang ni Lara ang ulo. Pero sa ginawa ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Ipinikit niya ang mga mata. Kanina, pagising niya ay naramdaman ni Lara ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Nasusuka siya, pero kalaunan ay tumigil din iyon. Nagpakawala din siya ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos nun, nagmulat siya ng mga mata. Akmang susubo si Lara ng pagkain nang biglang bumaliktad ang sikmura niya. Agad naman niyang tinutop ang bibig gamit ang palad. Pagkatapos nun, tumayo siya mula sa pagkakaupo niya at nagmamadali siyang naglakad patungo sa banyo nila. Naglikha pa ng ingay ang pagtayo niya. Hindi naman niya pinansin ang kasama niya na napatingin sa kanya sa biglang pagtayo niya. Agad na pumasok si Lara sa banyo. Pagkatapos nun, tumiretso siya sa sink at sumuka siya doon. Pero wala naman siyang maisuka. Puro laway lang. Maya-maya ay may mainit na kamay na humawak sa likod ni Lara at tinaplos nito iyon ng masuyo. Naramdaman din ni Lara ang paghawin nito ng buhok niya at tinawakan nito iyon para hindi tumabing sa mukha niya. Gamit naman ang isa nitong kamay ay patuloy pa din ito sa paghaplos sa likod niya ng marahan. Napatingin naman si Lara sa salamin nang nasa harap niya. At mula doon ay nagtama ang mga mata nila ni Marcos. Kitang kita ni Lara ang pag-alala sa mata nito habang nakatitig din ito doon. You okay now? Tanong ni Marcos sa kanya sa nag-aalalang boses. Kagat naman ni Lara ang ibabang labi. Pagkatapos nun, inalis niya ang tingin dito para magmumog. Umayos na din siya mula sa pagkakatayo niya. Can you walk? Tanong nito sa kanya. Isang tango lang isinagot ni Lara, pero hindi pa siya nakakadalawang hakbang nang umikot ang paningin niya. Muntik na siyang matumba kung hindi lang siya nahawakan ni Marcos. Pumaikot ang kamay nito sa bemang niya. She leaned on him. Fuck! She heard him cursed.
Pagkatapos nun ay walang sabi-sabing binuhat siya ni Marcos in bridal position. Agad namang pumulupot ang braso ni Lara sa batok nito. Nagpatuloy ito sa paglalakad habang buhat pa din siya nito hanggang sa makarating sila sa loob ng kwarto niya. Maingat siyang ibinaba ni Marcos sa kama niya. At nang mag-angat si Lara ng tingin ay mababakas pa din sa mukha nito ang pag-arala habang nakatingin sa kanya. "Stay here," wika ni Marcos sa kanya. Saglit pa itong tumitig sa kanya bago ito tumalikod at lumabas ng kwarto niya. Sa klase ng titig dito sa kanya, kanina ay parang ayaw nitong umalis sa tabi niya. Nagpakawala naman si Lara ng malalim na buntong hininga. Isinandal niya ang likod sa headrest ng kama at ipinikit niya ang mga mata. Maya-maya ay nagmulat siya ng mga mata nang maramduang may pumasok ulit sa kwarto. At pagmulat ay agad na sumalubong sa kanyang mata ang mukha ni Marcos. Bumaba naman ang tingin niya sa hawak nito na makita niya ang plato niyang may lamang ulam at pagkain. At sa isa naman itong kamay ay may hawak itong isang baso na may lamang gatas. Ibinaba ni Marcos ang hawak nito sa bedside table nang tuluyang nakalapit ito sa kanya. Pagkatapos nun, inabot dito sa kanya ang plato na may lamang pagkain. Kinuha ni Lara iyon. "Ubusin mo na yung pagkain mo para mabawi mong lakas mo," wika dito sa kanya sa seryosong boses. Inalis ni Lara ang tingin dito at itinuon ang atensyon sa pagkain. Pero hindi si Lara makakain ng maayos kung may matang nakamasid sa kanya, lalo na at si Marcos pa iyon. Wala yata itong balak na umalis sa harap niya. "Bakit?" Maya-maya ay tanong ni Marcos nang hindi niya ginagalaw ang pagkain niya. Nag-angat siya ng tingin patungo sa mukha nito. She saw worry in his eyes right at the moment. "Masama pa din pakiramdam mo?" tanong nito sa kanya sa nag-aalala pa ding boses. Umiling naman si Lara. Pagkatapos nun, bumuka ang bibig niya para magsalita. "Hindi ako makakain kung nakatingin ka sa akin," pag-amin ni Lara dito. Baka kasi masamid pa siya kapag isusubo niyang pagkain dahil sa titig nito. "Ah," sabi naman ito sa kanya. Saglit pa itong napatitig sa kanya bago ito tumalikod. "Hindi na ako nakatingin, kumain ka na," seryosong wika ni Marcos. Pumuntong hininga naman si Lara. Mukhang wala talaga itong balak na iwan siya doon dahil nakaisip ito ng paraan para hindi ito umalis sa tabi niya. Talagang tumalikod pa ito sa kanya para hindi niya sabihin na nakatingin ito. Maparaan talaga ang lalaki. "Kaya ko na dito, Marcos. Bumalik ka na doon sa kusina para makakain ka na din," wika ni Lara. Nagpakawala naman ito ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos nun ay muli itong lumingon sa kanya. "Okay, pero kung sumama ulit ang pakiramdam mo ay tawagin mo ko," sabi nito sa kanya habang ang mata ay nakatuon sa kanya. "Lara?" Untag dito nang hindi pa siya nagsasalita. Tumango lang si Lara. "Thanks," sambit nito. "And please, don't make me worry," seryosong wika nito bago ito tumalikod at tumabas na ng kwarto niya. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi nang sundan niya ng tingin ang likod nitong palabas sa kwarto niya. At nang tuluyan itong nawala sa paningin niya, itinuon na niya ang atensyon sa plato. Nag-umpisa na siyang kumain hanggang sa maubos niyang lahat ng nasa plato niya. Dinampot niya ang baso na may lamang gatas at ininom niya iyon hanggang sa maubos niya. Inilagay ni Lara ang plato at baso sa bedside table. Mamaya na lang niya yun ilalabas kung okay na talaga ang pakiramdam niya. Nanatili si Lara sa kanyang kwarto para magpahinga. Hanggang maya-maya ay pumasok doon ang mama niya. Ngumiti si Lara nang tuluyan itong nakalapit sa kanya. "Okay na ba ang pakiramdam mo?" tanong ng mama niya sa kanya. Tumango si Lara bilang sagot. "Okay naman na, mama," sagot niya. "Morning sickness lang po siguro." "Pinag-alala mo nang mabuti si Marcos," maya-maya ay imporma sa kanya ng mama niya. "Po," wika naman ni Lara. Hindi naman niya napigilan ang pagtibok ng mabilis ng puso niya. "Ayun, hindi tuloy nakakain ng maayos dahil sa pag-aalala sa iyo," sagot naman ng mama niya sa kanya. "Kahit na sinabi namin sa kanya na normal lang yun dahil buntis ka." "Nasaan na po siya?" Hindi naman ni Lara napigilan na itanong iyon dito. "Umuwi saglit sa kabila, may gagawin daw, pero babalik daw siya mamaya," sagot ulit ito sa kanya. Hindi naman si Lara nagbigay ng komento sa mama niya. Maya-maya, kinuha na ng mama niya ang pinagkainan niya na nilapag niya sa bedside table kanina. "Magpahinga ka lang dyan, Lara," wika sa kanya ng mama niya bago ito lumabas ng kwarto.
Nang mawala ang mama niya sa paningin niya, kinuha ni Lara ang damit ni Marcos na nakalagay sa ilalim ng ulan niya at dinala niya iyon sa kanyang ilong. Bigla kasi niyang gustong amuyin iyon. Ilang minuto din ni Lara na inamoy ang damit hanggang sa ibalik niya ang damit ito sa ilalim ng ulan niya. Inilalagay ni Lara ang damit ni Marcos doon para kapag gusto niyang amuyin iyon ay madali lang niyang makuha. Makalipas naman ang 30 minuto, nakarinig ng mahinang katok si Lara. Pagkatapos nun, bumukas ang pinto at sumilip doon ang mama niya. "Lara, nandito ang doktor mo." Maya-maya ay wika ng mama niya sa kanya. Hindi naman ni Lara napigilan ang mapakunot ng noo sa sinabi ng mama niya. Ano ang ginagawa ng doktor doon sa bahay nila? Maya-maya, niluwagan ng mama niya ang pagkakabukas ng pinto. Umayos naman ang upo si Lara mula sa pagkakaupo niya sa kama nang pumasok doon ang OB-GYN ni doktor niya. "Dok!" Wika ni Lara dito nang magtama ang paningin nilang dalawa. Ngilitian naman siya nito. "Ano pong ginagawa niyo dito?" Hindi ni Lara napigilan ang itanong. "Tinawagan ako ng asawa mo," sagot nito sa kanya. "At pinapunta niya ako dito para i-check ka," sagot ito sa kanya. "Ah," sambit naman ni Lara. Napakurap-kurap din siya sa mga mata sa narinig na sinabi nito. Ginawa iyon ni Marcos? Pagkatapos noon, napatingin siya sa gawin ng pinto na makita niya si Marcos doon na nakatayo at nakatingin sa kanya. At parang may magnetiko na naghihila sa kanya para makipagtitigan siya dito dahil hindi niya maalis ang titig dito at gayon din ito. Sinuklay ni Marcos ang buhok gamit ang kanyang daliri. Nang matapos ay umalis na siya sa harap ng salamin at lumabas na ng kwarto. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas ng bahay para pumunta sa bahay ni Lara. Maya-maya, napahinto siya sa paglalakad na makita niya ang isang tricycle na huminto sa tapat ng bahay ng mga ito. At mula sa tricycle ay may bumaba na isang lalaki. Hindi ni Marcos napigilan ang mapakunot ng noo na makilala niyang lalaking bumaba mula dito. Ito ang lalaking katrabaho ni Lara sa ospital at lalaking pinagselosan niya dahil mukhang at ease si Lara dito. "What is he doing here?" At lalo lang kumunot ang noo ni Marcos na makitang naglakad dito papasok sa loob ng bahay ni Lara. Saglit pa siyang nakatayo doon hanggang sa napagdesisyonan ni Marcos na magpatuloy sa paglalakad papunta sa kabilang bahay. Labas-masok naman si Marcos sa bahay ng mga ito ng mga nakaraang araw. May basbas naman na siya ng mga gulang na magpunta doon kung kailan niya gusto. Sa katunayan nga ay araw-araw siyang pumunta doon. Uuwi lang siya sa kabilang bahay para maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos ay babalik na siya sa kabilang bahay. Doon na din siya nakikikain kasi gusto niyang makasama si Lara sa pagkain kahit papaano. Tinatawag naman siya ng mama nito kapag kakain na. Siyempre, hindi naman siya nagdadalawang isip. Kung pwede nga lang, lumipat na lang siya ng tirahan at doon lang siya makitira para 24/7 niyang buwantayan si Lara. He was worried sick with her health. Inassure naman na siya ng doktor nang tumingin dito na natural ang namararamdaman ng isang buntis ang mga ganoong bagay. It was normal. Pero hindi pa rin ni Marcos maiwasan na makaramdam ng pag-alala para kay Lara at sa baby nilang dalawa. Kaya gusto niyang nasa tabi lang niya ito para next time na maramdaman ulit ito iyon ay maalagaan niya ito. Gusto ni Marcos na kasama siya nito sa mga araw na nahihirapan ito. Gusto niyang iparamdam na nasa tabi lang siya nito at hindi niya ito iiwan. I want to be her source of strength too. Akmang papasok si Marcos mula sa loob ng bahay nang napahinto siya nang marinig niya ang malamyos na boses ni Lara. Nakausap ang lalaki. Hindi naman ni Marcos napigilan ang pagkuyom ng kamao dahil sa selos na biglang lumukob sa kanya. Mabuti pang lalaki dahil nakakausap nito ng mabuti at maayos si Lara. Samantalang siya, bihira lang. Kung minsan, nakaw tingin lang ang ginagawa niya para matitigan ito. Marcos breathed in and out to calm his jealous heart. "Oh, Marcos, anong ginagawa mo dito?" Napalingon si Marcos mula sa kanyang likod nang marinig niya ang boses na iyon ng papa ni Lara. Nang magtama ang mga mata nila ay otomatiko naman siyang umiti. "Wala naman po," sagot ni Marcos dito. Tumangu-tangu naman ito. "Ah, ganun ba? Halika, pasok ka." Yaya nito sa kanya na pumasok sa loob ng bahay nila. Nang pumasok ito sa loob ay pumasok din siya. Agad naman siyang tumingin sa gawin ng dalawa na parehong nakaupo sa sofa na may sala. Sabay namang napalingon ang mga ito sa kanila. "Papa!"
Banggit naman ni Lara sa pangalan ng papa nito na makita nito. Saglit lang naman tumingin si Lara sa kanya at ibinalik na nito ang tingin sa papa niya. Napatingin si Marco sa bisita ni Lara nang mapansin na nakatingin ito sa kanya. At hindi niya napigilan ang mapakunot ng noo na makita niyang titig na titig ito sa kanya. Oh, may bisita ka pala! Wika ng papa niya kay Lara. Tumingin din ang matanda sa lalaki. Tumayo naman si Lara mula sa pagkakaupo nito para ipakilala ang bisita. Tumayo din ang lalaki na hanggang ngayon ay nakatitig pa din kay Marcos. At lalong kumunot ang noo ni Marcos na makitang hinawakan ni Lara ang braso ng lalaki at parang kinurot nito iyon. Sa pagkakataong iyon, dun lang naman inalis ng lalaki ang tingin sa kanya. Papa, si Nurse Ethan nga po pala, kawork ko po sa ospital. Pagpapakilala ni Lara sa lalaki. Isang ngiti lang naman ang isinagot ni Papa ni Lara dito. Hindi naman ni Marcos napigilan ang pagkuyom ng kamao na makitang lumapit ang lalaki kay Lara at may binulong. Kung wala lang doon ang papa ni Lara sa kanyang tabi, kanina pa niya ito hinablot palayo kay Lara. Napansin naman ni Marcos na pinandilatan ito ni Lara. Pero maya-maya ay tumingin si Lara sa gawi niya. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Ethan, si Marcos nga pala. Pagpapakilala din ito sa kanya sa bisita nito. Hinintay naman ni Marcos na dugtungan ni Lara ang pagpapakilala nito sa kanya pero mukhang wala na. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Humakbang siya palapit sa mga ito. Huminto siya nang nasa tapat na siya ng dalawa. Saglit siyang tumitig kay Lara bago niya inilipat ang tingin sa lalaki. Inilahad naman ni Lara ang kamay sa harap nito. His face was serious as he looked at him. Tumaas naman ang kamay nito para abutin ang nakalahad ng kamay niya. I'm Marcos. Pagpapakilala niya sa sarili. Bubukasan ang bibig nito para magsalita nang mapahinto ito nang muling niyang dinugtungan ang pagpapakilala niya sa sarili. Kung ayaw ni Lara na ipakilala kung sino siya sa bisita niya, pues, siya ang magpapakilala sa sarili. I'm Lara's husband. Napansin naman ni Marcos ang pag-awang ng bibig ng lalaki sa sinabi niya. Lumabas si Lara sa kwarto niya. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa kusina. Pagdating niya doon, agad siyang lumapit sa fridge at binuksan iyon para kunin ang gusto niyang kainin. Nagkikrave kasi siya ng grapes, yung seedless. Nagbabalang si Lara nang biglang sumagi sa isip niya na kumain noon. Pero hindi ni Lara napigilan ang mapasimangot nang ang makitang wala siyang grapes sa loob ng fridge nila. Akala kasi niya ay may natira pa siyang grapes doon. May iba pa namang prutas na naroon pero ayaw niya ng ibang prutas. Ang gusto niyang kainin ay grapes, wala nang iba. Mukhang yun kasi ang gustong kainin ng baby niya ngayon. Nitong nakalipas na araw ay napapansin ni Lara na dumadalas ang pagkikrave niya ng mga pagkain. Wala na nga siyang ibang ginawa kundi kumain ng kumain. Mabuti na lang at hindi siya tumataba sa ginagawa niya. Maya-maya ay nakarinig si Lara ng mga yabag na pumasok sa kusina. Mama, wala na tayong grapes? Tanong niya sa mama niya habang ang tingin ay nanatiling na sa loob ng fridge. Gusto mong kumain ng grapes? Natigilan si Lara nang marinig niya ang boses na iyon ni Marcos. Inakala ulit ni Lara na ang mama niya ang pumasok sa kusina. Si Marcos pala. Nakalimutan niyang labas-masok na pala ito sa bahay nila na para bang doon din ito nakatira. Sabi ni Lara sa sarili. Umayo sa pagkakatayo si Lara. Pagkatapos noon isinara niya ang pinto ng fridge at tumingin siya kay Marcos na nakatayo sa hamba ng pinto sa may kusina. Habang ang titig nito ay nakatuon sa kanya, mukhang hinihintay nito ang sagot niya. Hindi naman ni Lara napigilan na pasadahan ito ng titig. He looked so fresh right at the moment. Mukhang kakaligo lang nito at amoy na amoy na naman niya ang panlalaking amoy nito na nanunuot sa kanyang ilong. And right now, she controlled herself again for wanting to sniff him. Mamaya na lang pagbalik niya sa kanyang kwarto, aamoy na naman niya ang damit itong nasa kanya. Hanggang ngayon kasi ay nasa kanya pa iyon. Lara? Untag ni Marco sa kanya nang hindi pa siya sumasagot. Gusto mo ng grapes? Tanong ulit nito sa kanya. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi habang dahan-dahan siyang tumango. Hindi na niya iyon kinaila dito dahil talagang gusto niyang kumain ng grapes ngayon. Napansin naman ni Lara ang pagkislap ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ah! Wika naman ni Marcos at ngumiti ito sa kanya. Wait me here, bibilhan kita ng gusto mong grapes, sabi ni Marcos.
Pagkatapos nun, tumalikod na ito para umalis na. Akmang maglalakad na ito paalis nang mapahinto ito ng tawagin ni Lara ang pangalan nito. Marcos! Tawag niya sa pangalan nito. Lumingon naman ito sa kanya. At may napansin siyang kakaibang emosyon sa mga mata nito sa sandaling iyon habang nakatitig sa kanya. Yes? Wika nito sa buong-buong boses. Yung seedless yung gusto ko. Sabi ni Lara dito. Baka kasi may buto ang bilhin nito. Masayang lang. Hindi niya yon kakainin. Simpatiko namang ngumiti ito sa kanya. Seedless it is. Wika naman ito na nakangiti. Hindi naman ni Lara napigilan ang mapatitig sa nakangiting mukha nito. Bakit lalo itong gumwapo? Seryoso man ang ekspresyon ng mukha nito o nakangiti? Gwapo pa din ito. Nasaan ang hustisya doon? Sabi ni Lara sa kanyang sarili. Wala ka na bang gustong ipabili sa akin maliban sa grapes? Tanong ni Marcos maya-maya. Nag-isip naman si Lara kung may gusto siyang kainin hanggang sa pumasok sa isip niya ang fries sa Jollibee. Bigla din siyang nag-crave ng fries. Para kasing masarap yung i-partner sa grapes. Tumango naman siya bilang sagot. Nang-slap ulit ang mga mata nito. What is it? Tanong nito. At bibilhin ko din. Gusto ko din ng fries sa Jollibee. Wika ni Lara sa gusto din niyang kainin sa sandaling iyon. Napansin naman niya ang pagkunot ng noon nito maya-maya sa narinig nitong gusto niyang kainin. It's not healthy to eat fries right now. Wika naman ni Marcos sa kanya. Hindi naman napigilan ni Lara ang mapasimangot. Iyon ang gusto kong kainin. Hindi niya napigilang sabihin iyon dito. Magtatanong to kung anong gusto niyang kainin. Kapag sasagot naman siya, sasabihin itong hindi pwede. Pero kung ayaw mo, edi huwag kang bumili. Putol ni Lara sa iba pa nitong sasabihin. Hindi din niya nakapigilan ang makaramdam ng inis para dito. Humakbang na rin siya paalis sa kusina. Akmang lalagpasan ni Lara ito nang mapatigil siya nang hawakan siya nito sa braso. Nakaramdam naman si Lara ng kakaibang init pero hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin. Ang kapansin-pansin kasi ay ang inis niya. At alam niyang naramdaman at kita rito iyon sa mukha niya at wala siyang balak na itago yun dito. Napatingin naman siya sa kami nitong nakahawak sa braso niya. Bitiwan mo ko! Inis pa ding sabi ni Lara. Nagpakawala naman si Marcos ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos nun, dahan-dahan itong binitawan ang braso niyang hawak nito. Okay, okay. I'll buy you. Just don't be mad at me. Pagsuko ni Marcos sa kanya. Bibili din pala ito. Iinisin pa muna siya. Just wait me. Bibili lang ako ng mga cravings mo. Wika nito sa kanya, pagkatapos ay naglakad na si Marcos paalis. Nakanguso naman si Larang sinunda na lang ang papalayong likod nito. At nang mawala ito sa kanyang paningin, naglakad na siya papasok sa kwarto niya. Umupo si Lara sa gilid ng kama. Kinuha niya ang damit nitong nasa ilalim ng unan at inamoy niya yon. Ilang minuto din niyang inaamoy iyon hanggang sa ibalik niya iyon sa ilalim ng unan. Hinintay niya ang pagbabalik ni Marcos. Nakatingin siya sa wall clock. Hindi naman ni Lara napigilan ng mapasimangot na makitang ang tagal ng pagbabalik nito. Gusto na niyang kainin ang mga pinapabili niya dito. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos doon, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Wait lang baby, wika ni Lara. Wala pang daddy mo. Makalipas naman ang isang oras, nakarinig si Lara ng katok sa labas ng pinto ng kwarto niya. Nang-slap naman ang mga mata niya sa isiping si Marcos na iyon at dala ang pagkaing pinaglilihian niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at naglakad siya patungo sa pinto para pagbuksan niya ito. Hindi nga siya nagkamali dahil agad na sumalubong sa kanya ang mukha nito. I'm sorry kung natagalan, madaming tao sa Jollibee. Wika ni Marcos sa kanya. Hindi naman si Lara nagbigay komento sa sinabi nito. Ang importante, nandito na ito at makakakain na siya. Ibinaba ni Lara ang tingin patungo sa hawak nito. At hindi niya napigilan na maglaway nang maamoy niya ang french fries. Inabot naman nito sa kanya ang plastic na naglalaman noon. Pagkatapos noon, itinas nito ang hawak na plastic na naglalaman ng grapes. Let me wash this for you. Wika naman ni Marcos.
Tumalikod na ito para siguro pumunta sa kusina para hugasan ng mga iyon. Sinundan na lamang ni Lara ito dahil excited na siyang kainin yon. At habang sinusundan niya ito, binuksan niya ang hawak na plastic at kumuha siya ng fries at isinubo niya iyon. Nang makapasok sila ko sa kusina, umupo si Lara sa silya sa harap ng mesa. "Bilisan mo!" Wika naman niya kay Marcos. Lumingon naman ito sa kanya. At napansin niya ang amusement sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "Yes!" Wika nito. Binilisan naman ito ang paghuhugas sa grapes niya. At makalipas ng ilang minuto ay tapos na din ito. "Here's your grapes!" Wika nito sa kanya sa paylapag ng bowl na puno ng grapes sa harap niya. Agad naman nilarang nilantakan iyon. "Dahan-dahan lang!" Sabi sa kanya ni Marcos nang mapansin itong sunod-sunod ang ginawa ni Lara na pagsubo. Saglit lang naman ni Lara na tinitigan ito bago niya ibinalik ang atensyon sa kinakain. Susubo siya ng grapes at isusunod naman niya ang fries. Sarap na sarap siya sa kinakain. Pakiramdam ni Lara, yun ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya. Maya-maya, nagangat si Lara ng tingin patungo dito nang mapansin na mainit ang titig niya dito. And she was right. Dahil nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. Hinawakan naman niya ang bowl na may lamang grapes na para bang gusto nitong kunin sa kanya. Marcos chuckled and it was like music to her ears. "It's all yours." Wika nito sa kanya sa natatawang boses. "Makita lang kitang busog, eh masaya na rin ako." Dagdag pa na wika ni Marcos. Sa pagkakataong iyon, sumeryoso na ang tinging ipinagkakaloob nito. Napahinto si Marcos sa paglalakad nang makapasok siya sa bahay ni Lara at napatingin siya sa sofa sa may sala na makita niyang naroon ito. Nakahiga ito sa sofa at nakapikit ang mga mata. At base sa mabining paghinga nito sa sandaling iyon, mukhang mahimbing itong natutulog. Hindi naman ni Marcos napigilan ng mapangiti na makita niya na yakap nito ang bowl na may lamang grapes. Para bang may mga agaw doon dito. Mukhang natulugan na din itong kumain noon. Hindi napigilan ni Marcos na humakbang palapit dito at parang may kamay na humaplos sa puso niya habang nakatingin siya sa natutulog na mukha nito. Hindi magsasawa si Marcos na titigan ang mukha nito. Kahit yata buong araw niya itong titigan, hindi siya magsasawa. Marcos was happy dahil kahit papaano hindi siya tinataboy o iniiwasan ni Lara nitong makalipas na mga araw. Gaya na lang din na ginagawa nito sa kanya noong unang araw niya doon. Masaya din siya dahil nasasandalan na din siya nito kahit papaano. Gaya na lang kanina, nung mag-crave ito ng grapes at fries. Masaya si Marcos dahil naibigay niya ang gusto nitong kainin. At handa siyang ibigay ang lahat ng gusto nito. Bilang asawa nito ay responsibilidad niya iyon. Dahan-dahan niyang inalis ang bowl na yakap nito. Gumalaw ito. Akala naman niya ay magmumulat na ito ng mga mata pero hindi pala. Umiba lamang ito ng posisyon mula sa pagkakahiga nito sa sofa. Tuluyan naman niyang kinuha ang bowl at nilagay niya iyon sa center table. Pagkatapos nun, binuhat niya ito para dalhin sa kwarto para maging komportable naman ito sa pagkakatulog. Maliit lang kasi ang sofa at nakabaluktot pa ito. Baka kapag magising ito ay sumakit ang buong katawan nito at ayaw mangyari iyon ni Marcos. Nang mabuhat ni Marcos ito, agad naman itong isiniksik ang mukha sa dibdib niya. Niyuko niya ito at hindi niya napigilan ang mapangiti na mapansin niyang sinisinghot-singhot siya ni Lara habang tulog. Mukhang gustong gusto talaga nito ang amoy niya. Nagpatuloy naman na siya sa paglalakad patungo sa kwarto nito. Pagkatapos niya ay maingat naman niyang inilapag si Lara mula sa kama nito. At akmang tatayo siya ng maayos nang hawakan nito ang isa niyang braso at niyakap nito iyon. Siniksik pa nito ang mukha doon. Hindi na naman ni Marcos napigilan ng mapangiti. Tulog talaga ito dahil kung gising ito, hindi nito magagawa iyon sa kanya. Halos hindi nga ito makatingin ng diretso sa mga mata niya. Sa halip naman natanggalin ni Marcos ang braso, hinayaan lang niya na yakapin ito iyon. Gusto din kasi niya ang pakiramdam na hawak din siya nito. Pakiramdam kasi niya, pati ang puso niya ay hawak din ito. Well, hawak naman talaga ni Lara yun. Umupo naman si Marcos sa gilid ni Lara. Pagkatapos nun, pinagmasdan niya ang mukha nito. Tumaas naman ang libre ni Marcos na kamay para hawiin ang ilang hebla ng buhok na tumatabing sa mukha nito.
Hinaplos din niya ng masuyong pisgin nito. Hindi lang iyon, dinadaanan din ng isang daliri niya ang tungkay ng ilong nito at ang mapupulang labi nito. Bahagya pang nagtagal ang mga daliri niya doon. He missed to kiss her. Matagal na din simula nang huling niya itong nahagkan. Pero handa naman siyang magtiis para dito. I really love you, Lara. You and our baby. Kayong dalawa ang kasiyahan at buhay ko. Wika ni Marcos sa mahinang boses habang nakatitig siya dito. Gagawin ko ang lahat maging masaya lang kayong dalawa. Because your happiness is my happiness too. Dagdag pa ni Marcos. Kumalaw si Lara para mag-iba ng posisyon. Sa pagkakataong yun, binitawan na nito ang brasong hawak nito. Maya-maya, napatingin naman si Marco sa ilalim ng una nito nang may napansin siyang puting tela na nakasiksik doon. Kinuha naman niya iyon para alisin. Hindi ni Marcos napigilan na isambit na makita kung ano yun. Hindi rin niya napigilan ang pagsilay ng napakatamis ng iti na makitang t-shirt niya iyon. Yun yung t-shirt na pinahiram niya na pinaglilihaan nito ang amoy niya. Nakatago pa rin pala yun dito. Hindi ni Marcos maipaliwanag, pero kakaibang saya ang nararamdaman ng puso niya ngayon. Muli niyang ibinalik ang hawak sa ilalim ng una nito. Baka hanapin nito iyon kapag kinuha niya. Mukha kasing tinitreasure ng asawa ang damit niya. Pero mas maganda kung siya na lang ang itreasure nito, kesa damit lang niya. Ilang sandali pang nanatili si Marcos sa kwarto hanggang sa napagpasyahan niyang umalis na. Pero bago siya umalis, dumukwang pa siya para nakawan ng halik sa labi ang asawa. Bahagya pang nagtagal ang labi niya sa labi nito hanggang sa ilayo niya iyon. Lumabas naman siya ng kwarto nito. Isinarado niya ang pinto at naglakad na. Pumunta siya sa sala para kunin ang bowl na may lamang grapes para dalhin iyon sa kusina. Ilalagay muna niya iyon sa fridge. Baka kasi pagising ni Lara, hanapin ito iyon. At baka mainis na naman ito sa kanya kapag nalaman nito na siya ang nag-alis noon mula sa pagkakayakap nito. Ayaw na ayaw pa naman niyang mainis ito sa kanya sa sandaling iyon. Baka kasi hindi na naman siya nito pansinin. Kakaiba pa naman ang mood swings ng mga babae, lalo na kapag buntis. Pagdating naman ni Marco sa kusina, nakita niya ang mama ni Lara na abala sa paghiwa ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto para sa dinner nila. Ma! Tawag ni Marco sa atensyon nito. Mama na rin ang tawag niya dito dahil yun ang gusto nitong itawag niya. Ayaw kasi nitong tawagin niya itong ma'am, gaya ng tinatawag niya dito noong una. Lumingo naman ito sa kanya, at nang makita siya nito ay ngumiti ito. Ikaw pala, Marcos? Wika nito nang makita siya. Si Lara? Tanong nito maya-maya. Natutulog po, sagot naman ni Marcos. Lagay ko po itong grapes ni Lara sa fridge. Wika naman niya dito. Sige, sabi naman nito. Lumapit naman siya sa fridge. Binuksan niya iyon at inilagay ang hawak doon. Sa halip naman na umalis ay lumapit si Marcos sa mama ni Lara. Tulungan ko na po kayo, presenta ni Marcos maya-maya. Umiling naman ito. Hindi, ako na, sabi naman ito. Sige na po, wala naman akong ginagawa, pilit niya. Gusto rin naman niyang tumulong, hindi para magpakitang gilas dito. Gusto niyang tumulong dahil iyon ang gusto ng puso niya. Oh, siya! Sige, kung mapilit ka. Pagpayag naman ito sa gusto niya. Pagkatapos nun, ibinigay nito ang kanya mga hawak. Balatan mo ang mga iyan, sabi nito sa mga patatas at carrots na binabalatan nito. Tumalima naman si Marcos. Binalatan niya ang mga iyon hanggang sa matapos siya. Ma? Tawag ulit nito sa atensyon nito. Pwede niyo po ba akong turuan na magluto? Tanong ni Marcos. Gusto kasi niyang matutong magluto para kapag okay na sila ni Lara, maipagluto niya ito at ang magiging anak nila. Gusto na niyang mag-practice. Saglit namang tumitig ang mama ni Lara sa kanya hanggang sa unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito. Sige! Sabi nito. At sa sumunod na sandali, tinuruan siya nito kung paano magluto. Tinandaan ni Marn Marcos na mabuti ang turo nito sa kanya. Naisipan ni Lara na lumabas ng bahay para kahit paano ay masinagan din siya ng araw. Halos hindi na rin kasi lumalabas ng bahay dahil tinatamad siya. Sa mga araw na lumipas, nagbabago din ang mga gusto niya. Parang noon, gustong gusto niyang kumain ng sinigang. It was her favorite. Pero ngayon,
nasusuka siya kapag naaamoy pa lang niya iyon. Hormone siguro niya yun dahil ng pagbubuntis niya, kaya pabago-bago siya ng gusto. Hindi lang yun, pati nga ang emosyon niya ay pabago-bago din. Kung minsan kasi ay naiinis siya sa ibang bagay, pero minsan ay hindi naman. Pagkalabas ay natigilan si Lara na makita niya ang mama niya na abala sa pag-aayos sa mga halaman nito sa bakuran. At nakita din niya si Marcos na tinutulungan ng mama niya sa ginagawa nito. Para namang may humaplo sa puso ni Lara sa sandaling iyon. Ma, saan ko to ilalagay? Narinig ni Lara ang tanong ni Marcos sa mama niya sa hawak nitong paso na may halaman. Ilagay mo dyan sa gilid. Sagot naman ng mama niya kay Marcos. Dito po? Tanong ulit ni Marcos sa mama niya. Oo, sagot ng mama niya dito. Hindi naman si Lara umalis sa kinatatayuan. Sa halip, pinagmasdan niya ang dalawa. Nitong nakalipas na araw, nakikita at nasasaktan ni Lara ang pagtulong ni Marcos sa mga gawaing bahay sa kanila. Ang pagtulong nito sa mga magulang niya, minsan kasi nakita niya itong kasama mama niya sa pagluluto ng kakainin nila. Tinutulungan nito ang mama niya sa pagluluto. Hindi lang iyon, nung muli silang nawala ng supply ng tubig, ito ang nag-igib ng tubig sa poso para sa kanila. Minsan kapag may nasisira sa bahay, tinutulungan din ito ang papa niya na ayusin iyon. Yun din siguro ang isang dahilan kung bakit nakuha ni Marcos ang loob ng mga magulang niya. Kung bakit nakuha din ito ng buo ang tiwala ng mga ito, naisip ni Lara. Hindi naman sukat akalain ni Lara na gagawin iyon ni Marcos. He was a billionaire, may-ari ng malaking kumpanya, pinanganak na mayaman. Hindi ito sanay sa mga gawaing bahay. Hindi nga ito inuutusan. Madalas nga itong naguutos sa mansyon. Sa mansyon nga nito, 10 ang mga kasambahay nito na nagsisilbi dito. Pero ito ngayon si Marcos, gumagawa ng mga bagay na hindi ni Lara inaakala na gagawin nito. Para nga itong simpleng lalaki na hindi galing sa mayamang angkan. Hindi ito nakasuot na magarang tuksido, kaya na lang ang sinusuot ito kapag papasok ito sa opisina. Ngayon, simpleng t-shirt at pantalon na lang ang suot ito. Mukhang iniwan din ito ang malaking bahay at pinili na yatang manirahan doon kasama nila. At alam ni Lara na ginagawa nito iyon para sa kanya. Because he wanted to be with her. Ano naman kasi ang gagawin nito roon kung hindi dahil sa kanya? Aaminin ni Lara, nitong nakalipas na araw habang kasama nila si Marcos, unti-unti nang nawawala ang sakit na nararamdaman ng puso niya para dito. Sa katunayan, kaya na niyang makipagtitigan dito na hindi niya nararamdaman ang sakit sa puso niya. Siguro, dahil sa mga pinapakita at pinaparamdam ni Marcos sa kanya, na kahit na hindi nito sinasabi ang salitang mahal siya nito, sa kilos at gawa naman ito ay doon ni Lara nararamdaman. Sa pag-alala lang na nga nito, sa kanya sa tuwing may dinadamdam siya. Sa tuwing masama ang pakiramdam niya, dala ng pagbubuntis niya, kita at ramdam na niya ang pagmamahal nito sa kanya. Sa mga titig din ito sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, ay ramdam na agad ni Lara iyon. Kitang-kita kasi niya iyon sa mga mata nito. At hindi siya pwede magkamali dahil ganoon din siya minsan. Naisip din tuloy ni Lara na mali ba siya sa isiping hindi siya nito mahal dahil sa ginawa nitong panluloko sa kanya? Mali ba siya sa lahat ng inisip niya tungkol dito noon? Nag-conclude ba agad siya sa mga narinig na hindi man lang pinapakinggan ang paliwanag ni Marcos? Ang daming katanungan ni Lara at higit sa lahat, ang dami niyang pagsisisi na nararamdaman. Tama nga sinabi ng marami, nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero naisip din ni Lara na kahit nasa huli ang pagsisisi, pwede namang itama ang maling nagawa. Sa totoo lang, hinihintay lamang ni Lara si Marcos na kausapin siya rito tungkol sa nangyari. Namuli nitong buksan ang paksa tungkol doon. To be honest, she was ready to hear his side, his explanation on what really happened, kung ano talaga ang totoo. Dahil handa na rin naman si Lara na magpatawad at handa na rin siyang buksan ulit ang puso para dito. Hindi naman kasi nawala ito sa puso niya. Oo, nasaktan siya, pero nandun pa din yung pagmamahal niya para dito. Hindi pa rin iyon nawala. At aaminin niyang hanggang ngayon, mahal pa din niya ito. Hindi siya magsisinungaling sa bagay na iyon. Gusto rin naman ni Lara na makumpleto ang pamilya niya. Naisip din kasi niya ang baby niya na nasa sinapupunan pa lang niya. Gusto ni Lara na bigyan ito ng kumpletong pamilya, na masayang pamilya, na kapag lumabas ito sa mundo ay may daddy din ito.
Ayaw niyang lumaki ang anak na broken family. Ayaw niyang tanungin siya ng anak kapag malaki na ito kung bakit wala itong daddy. Kung bakit hindi nila kasama ang daddy nito. Dahil pag nagkataon, hindi niya alam ang isasagot dito. Maya-maya, mukhang naramdaman ni Marcos na may nagmamasi dito dahil tumingin ito sa gawin ni Lara. At nang makita siya nito, napahinto ito sa ginagawa at tumitik sa direksyon niya. Pinagkalooban din ito si Lara ng isang matamis na ngiti sa labi. Hindi naman ni Lara napigilan ang pagkabog ng dibdib niya habang nakatitig siya sa nakangiting mukha ni Marcos. Lalo itong gumwapo sa sandaling iyon. Tumaas naman ang isang kamay ni Lara patungo sa tiyan niya at marahan niya iyong hinaplos. Mapapansin na din ang umbok sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, unti-unti nang lumalaki ang anak niya sa loob ng sinapupunan niya. Ibig sabihin din noon, healthy ang baby niya. Anak, nakita mo ba si Daddy? He is looking at us. Kausap ni Lara sa anak mula sa isipan. At dahil nakatingin si Lara kay Marcos, napansin ni Lara ang pag-freeze ng ngiti nito sa labi habang nakatingin sa kanya. At nagulat na lang si Lara nang inilang hakbang lang nito ang pagitan nilang dalawa. At ngayon naman, nasa harap na niya ito. Halos mabingin din siya sa lakas ng tibok ng puso niya. She saw worry in his eyes as he looked at her right at the moment. Are you okay? Tanong ni Marco sa kanya. Mababakas ulit sa boses nito ang pag-alala. Aha? Sambit naman ni Lara. Bumaba naman ang tingin nito sa hawak niyang tiyan. Ah! Sambit naman niya. Nakuha naman ni Lara ngayon ang ibig nitong sabihin. Mukhang inakala nitong masakit ang tiyan niya dahil hinahaplos niya iyon. Muli naman itong ibinalik ang mata sa kanya. Okay lang ako, sagot niya dito. Inahaplos ko lang ang tiyan ko dahil gusto ko lang maramdaman si baby. Dagdag pa na wika ni Lara. Napansin naman niya ang relief na bumalatay sa mga mata nito sa narinig na sagot niya. Para nga itong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Can I? Maya-maya ay wika ni Marco sa kanya habang titig na titig sa kanya. Bahagya namang kumunot ang noon ni Lara. Hindi kasi niya masyadong nagets ang ibig nitong sabihin. Bumaba naman ang tingin nito sa kanya. Can I feel him, her too? Tanong ni Marcos nang muli itong nag-angat ng mukha patungo sa kanya. Kitang-kita ni Lara sa mata nito ang antisipasyon sa sandaling iyon. Please? Wika nito nang hindi pa din siya nagsasalita. Mukhang gusto din itong hapusin ang tiyan niya. Mukhang gusto din itong maramdaman ang anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan. At ayaw namang ipagkait iyon ni Lara dito. Kinagat naman niya ang ibabang labi. Saglit din siyang napatitig dito habang dahan-dahan siyang tumango. Napansin naman ni Lara ang pag-ngiti nito at ang excitement na bumalatay sa mata nito sa sandaling iyon. Bumaba naman ang tingin nito sa tiyan niya. Pagkatapos nun, dahan-dahan itong itinaas ang kamay at maingat na ipinatong ang kamay nito doon. Ramdam ni Lara ang init ng kamay ni Marcos, kahit na may suot pa siyang damit. Hinaplos naman nito ang tiyan niya ng masuyo, ng puno ng pagmamahal. Baby? Sambit ni Marcos sa mahinang boses. Daddy is here! Dagdag pa na wika nito. At nang mag-angat si Marcos ang tingin patungo sa kanya, kitang-kita ni Lara ang kasiyahan na bumakas sa mga mata nito. Let's go! Napatingin si Lara sa sofa sa may sala nang marinig niya ang boses na iyon ni Marcos. Nakita din niyang tumayo ito mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Napansin din ni Lara na bihis din ito sa sandaling iyon. Mukhang may pupuntahan ito. Saan naman ito pupunta? Tanong ni Lara sa isipan. Aha? Tanong naman niya dito. Sa halip naman sumagot, humakbang ito palapit sa kanya. Hanggang sa huminto ito nang nasa tapat na sila. Check up mo ngayon, hindi ba? Tanong ni Marcos. Tumango naman si Lara bilang sagot. Schedule kasi ng check up niya ngayon sa ubigay ni doktor niya. Mag-isa lang siyang magpapacheck up since hindi pwede ngayon si Nadja dahil may duty ito sa ospital. Ayaw naman niyang magpasama sa mama niya dahil walang kasama ang papa niya sa bahay. At sa totoo lang, hindi ni Lara naisip na magpasama kay Marcos na magpa-check up. I'll go with you. Wika naman ito sa kanya. Napakurap-kurap naman ang mga mata si Lara habang nakatitig siya dito. Aha? Wika ulit niya. Gusto nga niyang kutusan ang sarili dahil waya natin ang lumalabas sa salita sa bibig niya, kundi puro ha. Ang sabi ko, sasamahan na kitang magpa-check up.
Ulit na wika ni Marcos. Tinagalog pa nito ang sabi para maintindihan niya. Wala naman akong gagawin. I will accompany you. Dagdag pa na wika nito sa kanya. Saglit naman si Lara na napatitig dito hanggang sa tumango siya. Wala naman na siyang magagawa. Nakabihis na ito. Alangan naman na tanggihan niya ito. Ngumiti naman ito nang pumayag siyang samahan siya nito. Tara na! Yaya na ni Marcos. Napaigdad naman si Lara nang hawakan siya nito sa likod ng kanyang bewang. At mukhang naramdaman ito iyon dahil agad itong bumitiw mula sa pagkakahawak sa likod ng bewang niya. Sorry. Hingi ni Marcos ng paumanhin sa kanya nang suliapan siya nito. Hindi naman siya kumibo. Maya-maya, pinauna na siya nito sa paglalakad. Nakasunod naman ito sa kanya. Habang naglalakad, ramdam ni Lara ang mainit na titig nito na tumatagos sa ikaputuran niya. Pero tiniis niya iyon hanggang sa makalapit silang dalawa sa kotse nito na nakapark sa harap ng bahay nila. Mabilis namang humakbang si Marcos patungo sa passenger seat para pagbuksan siya nito ng pinto. Hop in! Wika nito sa kanya nang suliapan siya. Inalalayan din siya nito ang sumakay doon. Hinawakan pa nito ang bubong ng kotse para siguro ay hindi siya mauntog doon. At nang makita nito na nakasakay na siya ng maayos, maingat itong isinara ang pinto at halos lakad takbo ang ginawa nito, makarating lang ito sa driver's seat. He opened the door and he hopped in too. At bago nito paandarin ng kotse ay bumaling pa ito sa kanya. Seatbelt first, Lara. Wika nito sa kanya. Nang maisot na ni Lara ang seatbelt niya, doon lang naman ito binuhay ang kotse at umalis na silang dalawa. Hindi naman nagtagal, nakarating na rin sila ni Marcos sa ospital kung saan matatagpuan ang klinik ng doktor ni Lara. Inalalayan ulit siya ni Marcos na bumaba ng kotse at sabay na silang pumasok sa loob ng ospital. As usual, todo alalay pa din ito sa kanya. Sumama din si Marcos sa loob ng klinik ng ubigay ni doktor ni Lara. Gusto kasi nitong marinig ang sinasabi ng doktor sa kanya habang chine-check up siya. Pero sana nga ay pinaiwan na lang niya ito sa labas ng klinik dahil daig pa nito ang isang reporter sa dami ng tanong nito sa doktor. Sumasakit na nga ang ulo niya sa kakatanong nito. Tinatanong nito kung kumusta siya at ang baby nila, kung healthy pa ang baby, kung ano ang mga dapat at hindi dapat niyang gawin habang buntis siya, anong mga pagkain ang pwede at hindi pwede sa kanya, at kung anong vitamins ang maganda para sa kanya at sa baby. Hinayaan lang naman ni Lara ito kasi mukhang hindi ito papapigil sa kakatanong. Nakita nga din niyang may tinatype ito sa cellphone nito habang sinasagot ng doktor ang mga katanungan nito. Mukhang nagte-take down notes pa ito. Nang matapos ang check-up, ay umalis na rin sila sa klinik at sa ospital. Sakay na silang dalawa ng kotse nang balingan siya ni Marcos. Gusto mong kumain sa Jollibee? Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Agad naman si Lara tumango. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin iyon dito. Nahihiya lang siyang magsabi. Ngumiti naman ito sa kanya. Okay, wika nito. Sa halip naman na dumiretso uwi na, dumaan pa silang dalawa sa fast food chain. Nang maipark nito ng maayos ang kotse sa parking lot sa nasabing establishmento, bumaba na ito at pinagbuksan na naman siya nito ng pinto. At sabay silang dalawa na pumasok sa loob. Humanap sila ng bakanting mesa na dalawa. Napili nilang pwestuhan ay ang pandalawahang mesa na katabi ng bintanang salamin. Dito ka na lang, ako na ang o-order. Maya-maya ay wika ni Marco sa kanya na makaupo siya sa silya. Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya. Spaghetti, cheeseburger at fries. Sagot naman ni Lara dito kung anong gusto niyang kainin. That's all? Dagdagan mo na din ang isang sundae, sabi naman niya. He smiled at her. Okay, I'll be back. Wika ni Marcos bago ito tumalikod at humakbang patungo sa harap ng cashier para umorder. Pumila pa ito dahil mahaba ang pila. Kumalumbaba naman si Lara habang nakatitig siya sa malapad na likod ni Marcos. At mukhang naramdaman ito na nakatitig siya dito dahil lumingon ito sa kanya. Huli na para ialis ang titig dito dahil huling-huli na siya nito. At sa sandaling iyon, pulang-pula ang magkabilang pisngi ni Lara. Marcos smiled at him. At pagkatapos noon, binalik na nito ang tingin sa harap. Kagat naman ang ibabang labi na inalis ni Lara ang tingin dito at tumingin siya sa salaming bintana. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na sa tabi niya si Marcos at dala namang order nito. Isa-isa naman itong nilapag sa harap niya ang pagkain.
Salamat, sambit ni Lara. Isang matamis lang naman ang ngiti ang isinagot ito. Eat well, wika ni Marco sa kanya maya-maya. Nag-umpisa naman na siyang kumain. Unang nilantakan ni Lara ay ang spaghetti niya. Mula naman sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang saglit itong napatitig sa kanya hanggang sa inumpisa na din itong kainin ng pagkain na in-order nito. Maya-maya, natigilan si Lara nang lumapit ang kamay ni Marcos patungo sa mukha niya at may pinunasan ito sa gilid ng labi niya. Nag-angat naman si Lara ng tingin patungo sa mukha nito. And her heart beat erratically when their eyes met and when he smiled at her again. Darn! Hulog na naman si Lara. Habang nang magtatanghalian ay nag-crave na naman si Lara. Ang gusto niyang kainin ay ice cream. Nabanggit niya iyon nung mismong nandoon si Marcos sa bahay niya, kaya nag-volunteer siyang sumama dito. Gusto kasi niya na siyang pumili ng flavor na gusto niyang kainin. Isinama naman siya nito. At ngayon ay hawak na ni Lara ang gusto niyang ice cream at pauwi na silang dalawa sa bahay. Ube cheese ang binili niya. At nang hindi na si Lara makatiis, binuksan na niya iyon. Pero napasimangot siya nang makita na wala siyang kutsara na gagamitin. Paano niya iyon kakainin? Wala kang kutsara? Hindi ni Lara napigilan itanong nang sulyapan siya ni Marco sa kanyang tabi. Saglit naman itong sumulyap sa kanya. Gusto ko nang kumain, sabi ni Lara dito. Sambit naman ito. I think I have one, wika naman ni Marcos. Pagkatapos noon, binuksan nito ang dashboard ng kotse nito. At mula doon may inilabas itong isang kutsara. Hindi naman ni Lara napigilan na mapangiti na makita iyon. Makakain na din niya ang ice cream niya. Pero sa halip na ibigay ni Marcos sa kanya, hininto nito ang kotse sa gilid ng kalsada. Pagkatapos noon, kumuha ito ng tissue at pinunasan nito iyon. Here! Wika nito sabay abot sa kanya ng kutsara nang matapos niya iyong punasan. Nakangiting kinuha naman ni Lara iyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng ice cream gamit iyon at kinain. Napapikit siya ng mga mata nang malasahan niya ang ice cream sa kanyang bibig. It was superb! Masarap? Nagbulat si Lara ng mga mata nang marinig niyang boses na iyon ni Marcos. Sumulyap naman siya dito. Tumango at nag-thumbs up pa siya. Ngumiti naman ito sa kanya. Kumuha si Lara ulit ng ice cream at sinubo ulit iyon. Habang kumakain siya, napansin niyang nakatitig sa kanya si Marcos. Kumuha ulit siya ng ice cream gamit ang kutsara. Pero sa halip na dalhin iyon sa kanyang bibig, inumang niya iyon sa bibig ni Marcos. Napansin ni Lara na natigilan ito sa ginawa niya. Say ah! Wika ni Lara. Saglit naman itong hindi nakakilos, pero maya-maya, ibinuka din ito ang bibig para tanggapin ang isinusubo niya. Masarap, di ba? Wika ni Lara dito. Tumango naman ito habang nakatitig sa kanya. Kumuha ulit naman siya ng ice cream saka ulit niya iyon isinubo. Unconsciously, dinilaan niya ang kanyang labi at napatingin siya kay Marcos. Hindi naman ni Lara napigilan ang mapataas ng isang kilay na makita niya ang pagtingkayad ng itim na mata nito habang nakatingin sa kanya. Napansin din niya ang paggalaw ng Adam's apple ni Marcos nang bumaba ang tingin nito sa labi niya. I'm sorry, Lara, but I cannot control myself anymore. Wika ni Marcos sa baritonong boses. Bubukas sana ang bibig ni Lara para magsalita nang mapahinto siya nang dumukwang si Marcos palapit sa kanya at hinalikan siya nito sa labi. Nanlaki naman ang mga mata ni Lara nang tuluyang naglapat ang mga labi nila. Ramdam niya ang init ng labi nito sa ibabaw ng labi niya. At maya-maya, napakurap-kurap siya ng mga mata na mag-umpisang gumalaw ang labi ni Marcos na nasa ibabaw ng labi niya. Marcos bit her lower lips to tease her, hanggang sa banayad siya nitong hinalikan sa labi. Ilang segundo din si Lara na parang itinulos mula sa kinauupuan hanggang sa ipinikit niya ang mga mata at hinayaan niya itong gawin ang gusto nito sa labi niya. Aaminin din naman ni Lara na gusto niya ang halik na pinagkakaloob nito sa kanya. Namiss niya ang mainit at malambot na labi nito sa kanya. At nang maramdaman ni Marcos na nagpaubaya si Lara, iniba nito ang ritmo ng paghalik nito sa kanya. He kissed her hungrily, but at the same time, gently. Nag-umpisa na din naman si Lara na gumanti ng halik dito nang may kaparehong intensidad. He kissed her deep and passionately. She kissed him back with equal passion too. Naghiwalay lang ang mga labi nila Lara at Marcos nang kapwa habol nila ang hininga ng bawat isa.
na natili namang magkadikit ang mga mukha nila. "Darn! I miss it!" Raspy ang boses na bulong ni Marcos. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi. Bahagya din niyang ililiyo ang mukha dito nang makaramdam siya ng hiya. Ewan ba ni Lara kung bakit bigla siyang nahiya? Hindi naman iyon ang unang pagkakataon na natikman nila ang labi nila sa isa't isa. Nahihiya siguro siya dahil inayaan niya ulit itong halikan siya kahit na hindi pa sila nag-uusap na dalawa. Tumingin si Lara sa labas ng bintana para itago ang pamumula na magkabilang piske niya dito. "Lara!" Tawag ni Marcos sa pangalan niya pero hindi niya ito nilingon. Wala kasi siyang mukhang maiharap dito sa sandaling iyon. Saka na lang ni Lara ito kikibuin kapag hindi na siya nahihiya. Narinig naman niya ang pagbuntong hininga nito. Nagpapasalamat naman siya dahil hindi na siya nito kinulit. Muli nitong binuhay ang makina ng kotse nito at pinaandar na nito iyon. Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa makarating sila sa bahay. Pagka-park nga ni Marcos ng kotse at nung hininto nito iyon, dali-dali ni Lara na tinanggal ang seatbelt niya. Hindi na rin niya ito hinintay na bumaba ito para pagbuksan siya nito ng pinto. Inunahan na niya ito at walang pasabing naglakad siya patungo sa bahay nila. Narinig pa nga niya ang pagtawag nito pero hindi niya ito pinansin. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad. At pagpasok ni Lara sa kanilang bahay, napahinto siya sa paglalakad na makitang may bisita sila. At parang tumigil ang ikot ng kanyang mundo na makita at makilala niya kung sino ang bisita nila at kung sino ang kausap ng mama at papa niya. At nang mapansin ng mga ito ang presensya niya, sabay ang mga ito na tumingin sa kanya. "Lara!" Banggit ito sa pangalan niya na makita siya nito. "Ate!" Sambit ni Lara. Ang bisita kasi nila sa sandaling iyon ay walang iba kundi ang Ate Lorraine niya. Maya-maya, narinig ni Lara ang boses ni Marco sa kanyang likod. "Lara! Mag-usap!" Hindi na nito natapos ang iba pa nitong sasabihin nang mapahinto ito na makita nito ang bisita nila. "Lorraine?" Wika ni Marcos sa pangalan ng ate niya. "Marcos?" Sambit din ang Ate Lorraine niya sa pangalan ni Marcos habang nakatingin nito sa lalaki. At nang mapasulyap si Lara kay Marcos, nakita niyang nakatitig din ito sa ate niya. Hindi maipaliwanag ni Lara ang sakit na naramdaman ng puso niya sa sandaling iyon. Kinagat din ni Lara ang ibabang bahagi para pigilan ang luhang gustong pumatak sa mga mata niya sa sandaling iyon. At nang hindi na niya kayang pigilan ang luha, humakbang siya paalis sa harap ng mga ito. Ayaw kasi niyang makita ng mga ito ang pag-iyak niya. "Lara!" Halos sabay pa natawag ni Marcos at ate niya sa pangalan niya. Pero hindi siya huminto sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kwarto niya. Pagkapasok na pagkapasok ni Lara sa kwarto, nagsilaglagan ang luha niya sa mata. Gusto naman niyang pigilan ang emosyon pero hindi niya mapigilan. Humakbang si Lara palapit sa kanyang kama at umupo siya doon. Hinawakan naman niya ang tiyan para kumuha siya ng lakas sa anak. Pakiramdam kasi niya ay nanghihina siya. Hindi kasi maiwasan ni Lara ang masaktan dahil sa muling pagkikita ni Marcos at ang ate niya. Siyempre, ang ate niya ang unang minahal nito kaysa sa kanya. Hindi naman siguro ito magagalit ng ganun sa ate niya kung hindi ito minahal ni Marcos. Kung noon, lagi niyang dinadasal na sana ibumalik na ang ate niya para matapos ng problema niya, para hindi na siya maghirap. Pero ngayon, kung kailan natupad ang pinagdadasal niya, pakiramdam ni Lara ay hindi pa din natatapos ang problema niya. Mas lalo yatang bumigat at ayaw niya sa nararamdaman niya sa sandaling iyon. Sa totoo lang din, kahit na ayaw ni Lara na maramdaman ay hindi pa din niya mapigilan ang makaramdam ng selos sa puso niya. Hindi niya maiwasan na magselos dahil nga mahal niya si Marcos. Hindi rin niya maiwasan na mag-isip ng iba sa sandaling iyon. Paano kung si Ate Lorraine talaga ang mahal ni Marcos at hindi siya? Paano kung minahal lang siya ni Marcos dahil magkamukha sila ng ate niya? Paano kung sa pagkikita ng dalawa, ma-realize ni Marcos na hindi pala siyang mahal nito, kundi ang ate niya? Darn! Lalo lang yatang nalikip ang dibdib ni Lara sa sandaling iyon. Ang dami-dami ding pumapasok sa isipan ni Lara, lalo na at halos ilang minuto nang lumipas simula nang iwan niya ang mga ito roon. "Baby, bigyan mo ng lakas si Mommy!" Pagkausap ni Lara sa anak habang patuloy siya sa paghaplos ng kanyang tiyan. "Kung sakali, baby, na si ate talagang mahal ng daddy mo, huwag kang mag-alala. Nandito naman si Mommy. I will love you to the moon and back." Sambit ni Lara.
Hindi rin niya napigilan ang pag-aralgal ng boses. Maya-maya, nakarinig si Lara ng katok mula sa pinto ng kwarto niya. Hanggang sa marinig niya ang boses ng ate niya mula sa labas. Lara, pwede ba tayong mag-usap? Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi. Saglit din siyang hindi nakakilos. Hanggang sa tumaas ang isang kamay niya para punasan ang luha na namalibis sa kanyang pisngi. Siniguro muna ni Lara na walang bakas ng luha sa pisngi niya bago siya tumayo at binuksan ang pinto para papasukin ang ate niya. Pumasok naman ang ate niya sa loob ng kwarto. Isinara naman ni Lara ang pinto. Napansin naman ni Lara na titig na titig ang ate Lorraine niya sa kanya. Napansin niya rin na namumula ang mga mata nito. Mukhang galing ito sa pag-iyak. I'm sorry, Lara. Paghingi ng patawad ng ate niya sa kanya maya-maya. Medyo pumiyok din ang boses nito. Mababakas din sa mata nito ang guilt. Nang marinig ni Lara ang paghingi nito ng sorry, hindi na naman niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Bakit ngayon ka lang? Wika ni Lara sa halip na magbigay komento sa sinabi nito. Bakit ngayon ka lang bumalik? Dagdag na wika niya. Alam mo ba, ate, na ako ang nagbayad sa mga kasalanan mo? Hindi ni Lara napigilan na isumbat dito. Kami ni na mama ang naghirap sa kasalanan na hindi naman namin ginawa. Napansin naman ni Lara na pinipigilan ng ate niya ang pagpatak ng luha sa mga mata nito, pero hindi nito iyon mapigilan. Alam kong hindi sapat ang sorry para mapatawad niyo ako. Mapatawad mo ako dahil sa kasalanan na gawa ko. Masyado akong nabulag sa pag-ibig ko kay Kim. Masyado kaming nalunod na dalawa sa pera. Kaya namin nagawa yan kay Marcos. Kaya namin nagawang magnakaw sa kanya. Inakala namin na kapag may pera na kami, magiging masaya kaming dalawa. Pero nagkamali kami. Dahil kahit na marami kaming pera, hindi kami naging masaya. Siguro dahil galing sa masama ang perang binubuhay sa sarili namin. Paliwanag ng ate ni Lara sa kanya. Gabi-gabi, hindi ako makatulog ng maayos dahil sa guilt na nararamdaman ng puso ko. Pagpapatuloy pa na wika nito. At sinabi din ng ate niya. At handa daw ang dalawa na pagbayaran ng mga kasalanan ng mga ito. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ni Lara nang lumuhod ang ate niya sa harap niya. I'm sorry, Lara. I'm sorry because I failed you as your big sister. Bilang ate mo, ako dapat ang poprotekta sa'yo. Pero ako pa ang gumawa ng kapapahamak mo. Alam kong mahirap, pero sana mapatawad mo ko. Hingi ng sorry ng ate niya habang nakaluhod ito sa harap niya. Sunod-sunod din ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Habang nakatingin naman si Lara dito, parang nadudurog ang puso niya. Naglakad si Lara palapit dito. Hinawakan niya sa balikat ang ate niya at pinatayo ito mula sa pagkakaluhod nito sa harap niya. Napakurap-kurap si Lara ng mata para pigilan ang mapaiyak na naman sa sandaling iyon. Alam mo ate, nagalit ako sa iyo dahil sa ginawa mo. Dahil hindi ka malang nagparamdam sa amin pagkatapos ng ginawa mo. Pakiramdam namin iniwan mo kami sa ere ni na mama. Pero ayoko magtanim ng galit sa puso ko ate. Ayoko nang magalit sa iyo. Dahil sabi nga ni na mama, walang maidudulot na maganda kung magtatanim ako ng galit. Wika ni Lara dito. Gusto rin naman ni Lara na ibaon lang sa limot ang nangyari. Ang mahalaga, pinagsisihan ng ate niya ang mga masamang ginawa nito. Umiiyak na niyakap naman siya ng ate niya. Gumanti din si Lara ng yakap dito. Habang yakap siya ng ate niya, paulit-ulit itong nagpapasalamat sa kanya dahil sa pagpapatawad niya. Ilang minuto pa itong naroon sa kwarto niya at nag-usap hanggang sa nagpaalam ito sa kanya. Wala pang ilang minuto na makarinig ulit si Lara ng katok mula sa pinto ng kwarto niya. Binuksan naman niya ang pinto sa pag-aakalang baka mama niya iyon, pero nagkamali siya. Napakurap-kurap siya ng mga mata habang nakatitig siya sa napagbuksan niya ng pinto. Lara? Banggit ito sa pangalan niya na magtama ang mga mata nilang dalawa. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi. Can we talk? Maya-maya ay wika ni Marcos. Napansin niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Please? Wika nito nang hindi pa siya nagsasalita. Saglit naman siyang hindi nakakilos. Nakatitig lang si Lara dito hanggang sa liwagan niya ang pagkakabukas niya ng pinto. Naisip ni Lara na ito na siguro ang tamang oras para mag-usap silang dalawa. Para once and for all, masagot na lahat ng katanungan sa isip niya. Para matapos sa lahat. Pumasok naman ito sa loob ng kwarto niya.
Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago niya isinira ang pinto. Pagkatapos nun, hinarap niya si Marcos na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Saglit siya nitong tinitigan hanggang sa bumuka ang bibig nito para magsalita. I love you, Lara. I really do. Seryosong wika ni Marcos sa kanya. Bumuka sara naman ang bibig ni Lara. Gusto niyang magsalita pero parang naumid ang kanyang dila. Halos triple din ang tibok ng puso niya sa sandaling iyon sa narinig na sinabi ni Marcos sa kanya. Mali ka sa iniisip noon na niloko kita, Lara. Maya-maya ay wika nito. Tahimik lamang naman si Lara na nakatitig dito habang nakikinig sa pariwanag nito. Oo, aaminin ko. Nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa paglalakad ko. Nagsinungaling ako hindi dahil gusto kitang itest o hindi kaya ay wala pa din akong tiwala sa iyo. Dahil matagal nang buong buo ang tiwala ko sa iyo. At matagal ko nang pinagsisihan ang lahat ng mga nagawa at nasabing masasakit sa iyo. Pagpapatuloy na wika ni Marcos. At sinabi nito sa kanya ang dahilan kung bakit ito nagsinungaling about sa kondisyon nito. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Lara ang pagtulukulong ng luha sa kanyang mga mata sa narinig at sa mga nalaman. Nakita naman niya ang sakit na bumalatay sa mata ni Marcos na makita nito ang pagluha niya. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi nang inisang hakbang lang nito ang pagitan nilang dalawa. Pagkatapos nun, tumaas ang isang kamay nito para punasan ang luha na namalibis sa pisngi niya. I hate seeing you cry, Lara. Wika ni Marcos sa masuyong boses habang patuloy itong pinupunasan ng basang pisngi ni Lara. Kasi sa tuwing nakikita kitang umiiyak, pakiramdam ko ay ako ang laging dahilan ng pag-iyak mo. Wika nito sa kanya. Pinigilan ni Lara ang sarili na huwag umiyak. Nangako pa naman ako sa sarili ko na hindi kita papaiyakin. Dagdag pa na wika nito. Pagkatapos nun, tiningnan siya nito sa mga mata. I'm really sorry, Lara. I'm sorry for always hurting you and for always making you cry. Wika ni Marco sa sincere na boses. Bumuntong hininga naman si Lara. Sa wakas, nahanap na din niya ang sariling boses dahil nagawa na niyang magsalita. Ako dapat ang humingi ng sorry sa iyo kasi nag-conclude ako sa mga narinig ko na hindi ko malang pinapakinggan ang mga paliwanag mo. Nag-isip ako ng masama sa iyo. Sabi din Lara. Kung saan Hindi na natapos ni Lara ang iba pa niyang sasabihin na ilagay ni Marcos ang hintuturong daliri nito sa labi niya. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin, Lara, dahil wala ka namang kasalanan sa akin. Sa ating dalawa ay ako ang may malaking kasalanan. Wika ni Marcos sa kanya. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Lara ang pamumula ng mga mata nito. Sana mapatawad mo ko. I forgive you, Marcos. Sabi naman ni Lara. Napansin naman ni Lara ang kasiyahan sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Do you still love me, Lara? Maya-maya ay tanong ni Marcos sa kanya. Mababakas sa mukha nito ang antisipasyon. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi habang sinasalubong niya ang titig dito. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang tumango. Napansin naman niya ang pagliwanag ng mukha nito sa sandaling iyon. Hindi ka naman naalis sa puso ko eh. Masyado yata ang in love ang puso ko sa iyo. Dahil kahit na paulit-ulit siyang sinasaktan dahil sa iyo, ikaw pa din ang binabalikan niya. Ikaw pa din ang sinisigaw at tinitibok niya. Sabi ni Lara dito. Darn! You're not the only one, Lara. Ikaw din ang laman ng puso ko. Wala nang iba. Sabi din ni Marcos. Kahit na nagkita kayo ng ate? Hindi ni Lara napigilang itanong. Napansin naman ni Lara ang bahagyang pagsasalubong ng mga mata nito. What? Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago siya nagsalita. Sinabi ni Lara dito ang tungkol sa mga naisip niya sa pagbabalik ng ate niya. Of course not! Wika ni Marcos sa kanya. I'm not in love with your sister, Lara. It's you. Only you. My heart only belongs to you, Lara. Wika ni Marcos na puno ng pagmamahal. So, don't doubt my feelings for you. Dahil handa akong isuko ang lahat, huwag ka lang mawala sa akin. Kayong dalawa na magiging anak natin. Mahal kita, Marcos. Wika ni Lara dito. Ngumiti naman ang puno ng suyo at puno ng pagmamahal si Marcos. Pagkatapos nun, sinapo nito ang magkabi ng pisngi ni Lara. Mas mahal kita, Lara. Mahal na mahal kita. Sambit nito bago nito hinalikan ng puno ng pagmamahal ang noo niya. Napapikit naman si Lara ng mga mata.
At sa sandaling iyon, nag-uumapaw ang saya na nararamdaman ng puso niya. Umalis si Lara mula sa kinatatayuan at bumalik siya sa loob ng bahay. Hindi rin niya napigilan ng mapasimangot sa sandaling iyon. Napangisi si Lara kanina na wala na si Marcos. Simula kasi nung makapag-usap at nagkaliwanagan silang dalawa, simula na magkaayos sila, doon na natutulog si Marcos sa kwarto niya. Kahit na maliit ang kwarto niya, pinagtsitsigaan ito. Gusto rin naman ni Lara yon dahil gustong gusto niyang amuyin ang mabangong amoy nito. Isa din kasi yon sa pinaglilihian niya. She always hug and sniff him. Hindi na siya nagkakasya sa pag-amoy sa itinatago niyang damit nito. Hindi na siya nagtitiis. Ngayon, ito na mismo ang sinisinghot niya. Halata naman na gustong gusto na din itong niyayakap niya ito. Pero apat na oras simula na magising si Lara, hindi pa niya ito nakikita. Hindi na ito nagparamdam sa kanya. Hindi nga ito sumabay sa kanila kanina na kumain ng breakfast na madalas na ginagawa nito sa mga araw na naroon ito. At nang tanungin niya naman ng mama niya kung nasaan si Marcos, ang sabi nito sa kanya ay may pinuntahan lang daw ito saglit. Pero napakatagal naman yata ng saglit na tinutukoy nito. Apat na oras na. She wanted to see him. Ewan ni Lara, pero namimiss niya ito. Araw-araw niya man itong nakikita. Siguro dahil itong pinaglilihian niya. Sa katunayan nga, gustong gusto niya nga itong titigan. Lalo na ang mga mata nito. Mabuti na nga lang at okay na silang dalawa. Dahil kung hindi, baka malaking problema pa nila yun. Nung sumilip naman siya sa bahay sa tapat, mukha namang walang tao dun dahil napakatahimik at hindi rin niya nakita ang kotse nito sa harap. Mukhang hindi pa ito dumadating kung saan man ito nagpunta. At sa sandaling iyon, hindi rin ni Lara napigilan ang mainis kay Marcos kasi hindi man lang ito nagpaalam sa kanya na aalis ito. Hindi man lang ito tumawag para sabihin sa kanya na matatagalan ito sa pupuntahan nito. Para naman kahit papaano, mapanatag ang loob niya at hindi siya maghintay. Nagpakawala na lang si Lara ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos nun, naglakad siya papasok sa kwarto niya. Wala naman siyang gagawin kaya naisipan niyang humiga muna sa kama. At nang ipikit niya ang mga mata, hindi niya namalayan na katulog pala siya. At nagising si Lara mag-aalas 11 lang ng tanghali. Nag-inat siya, nanatili din siyang nakahiga sa kama. Pagkatapos nun, hinaplos niya ang kanyang medyo umumbok na tiyan. Okay ka lang, baby? Tanong ni Lara sa baby na nasa sinapupunan niya. Ganoon lagi si Lara. Lagi niyang kinakausap ang baby niya kahit na maliit pa din iyon sa kanyang tiyan. Lagi niyang tinatanong kung okay lang ito kahit na alam niyang hindi naman siya nito naririnig o naiintindihan. Gusto lang naman niyang maramdaman siya nito. Minsan nga din, nakita siya ni Marcos na ginagawa niya yun. Yun tuloy, nakikigaya din ito sa kanya. Hinahaplos at kinakausap din ito ang baby nila na nasa sinapupunan pa lang. Ilang segundo din ni Lara na hinaplos ang kanyang tiyan bago siya bumangon mula sa pagkakahiga at lumabas siya ng kanyang kwarto. Hindi na rin siya nag-abalang suklayin ang medyo magulong buhok. Tinatamad kasi siya. Hormone siguro yun kung bakit siya tinatamad. Nagpatuloy si Lara sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa sala nila. Nakita naman niya ang mama niya dun na abala sa pagtutupi ng mga damit nila. At nang maramdaman nito ang presensya niya, nag-angat ito ng tingin. Oh Lara, gising ka na pala. Wika nito nang magtama ang mata nila. Napansin din niya ang ngiti sa labi nito. Hindi lang iyon, umabot pa iyon sa mga mata nito. Mukhang masayang mama niya sa sandaling iyon. Opo, sagot naman niya dito. Tamang-tama, uutusan kita. Maya-maya ay wika nito sa kanya. Ano pong iuutos niyo, ma? Tanong naman niya. Ngumiti ito. Dalhin mo itong mga damit ni Marcos sa kabilang bahay. Utos sa kanya ng mama niya. May naiwan kasing damit si Marcos doon. Ngumuso si Lara sa sinabi ng mama niya. Si Marcos na lang po ang kumuha niyan dito, ma. Tinatamad po ako lumabas. Wika naman ni Lara. Tatanong-tanong pa siya kung anong pag-uutos ito. Hindi rin naman pala niya susundin dahil nga sa nararamdaman. Ay, hindi. Dalihin mo ito. Pamimilit pa nito. Huwag kang tama rin. Para kapag lumaki ang anak mo, hindi yan din tama din. Sabi ng mama niya sa kanya. Nasermonan patuloy siya nito. Nagpakawala naman si Lara ng malalim na buntong hininga. Wala naman na siyang nagawa kundi sundin ang inuutos ito sa kanya. Naglakad si Lara palapit dito at kinuha niya ang mga damit ni Marcos.
Pagkatapos nun ay lumabas na si Lara ng bahay para pumunta sa kabila. At hindi napigilan ni Lara ang mapakunot ng noo na makita niya na nandun na ang kotse ni Marcos. Ibig sabihin ay nakauwi na ito. Hindi na naman ni Lara napigilan ang mapa si Mangot. Nakauwi na pala ito, hindi man lang ito nagsabi. Hindi man lang ito nagpunta sa bahay nila para magpakita at para sabihin na dumating na ito. Hindi ba nito alam na namimiss niya na ito? Nasabi ni Lara sa sarili. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa nasa tapat na siya ng bahay nito. Kumatok si Lara ng 3 beses para ipaalam ang presensya niya. Nang walang sumagot, hinawakan niya ang doorknob at pinihit iyong pabukas. At hindi napigilan ni Lara ang pag-awang ng kanyang labi nang pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang mga mata ang mga rose petal na nagkalat sa sahig ng bahay. May nakita din siyang mga scented candles na nagkalat din sa paligid. Marcos? Tawag ni Lara sa pangalan nito. Hindi rin niya napigilan ang pagpiyok ng boses. At sa sandaling iyon, halos mabangi siya sa lakas ng tibok ng puso niya sa sandaling iyon. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagpalingaling nga din siya sa paligid para hanapin si Marcos. Hanggang sa mapatigil siya ng kumailan lang na kanta ng loob ng bahay. At kung hindi si Clara nagkakamali, ay ang kantang When God Made You ni Natalie Grant ang pumapainlang lang sa loob ng bahay. Kinagat ni Lara ang ibabang labi para pigilan ang emosyon sa sandaling iyon habang pinapakinggan niya ang kanta. Tagos kasi sa puso ang lyrics ng kanta. Parang may kamay na humahaplos sa puso ni Lara habang pinapakinggan niya iyon. Marcos? Sambit ni Lara sa pangalan nito habang palingaling nga siya sa paligid at hinahanap ito. She wanted to see him badly. Wonder what God was thinking when He created you. Wonder if He knew everything. Would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Kasabay ng huling lyrics ay ang pagsulpot naman ni Marcos sa kung saan he was dashing handsome right at the moment. Nakasuot ito ng tuxedo at may bitbit itong isang bugkos na bulaklak habang nakatingin sa kanya. Kitang-kita ni Lara sa mga mata nito ang pagmamahal habang nakatingin ito sa mata niya. Sa pagkakataong yun, hindi ni Lara napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mata na mag-umpisang maglakad si Marcos palapit sa kanya. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I will be there too. From this moment, I want you to know, I will let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I have never been so sure of anything in my life. Marcos? Sambit ni Lara. Sa pangalan nito na tuluyan na itong nakalapit. Nayakap din ni Lara ang mga damit na hawak niya sa sandaling iyon. She couldn't take her eyes off him. Gustong gusto kasi niya ang pagmamahal na nakikita niya sa mata nito sa sandaling iyon. His eyes were full of love for her. Yung inis din na nararamdaman niya para dito ay parang bulang biglang naglaho. Lara? Banggit ni Marcos sa pangalan niya na puno ng pagsuyo at pagmamahal. Pagkatapos nun, inabot ito sa kanya ang hawak nito na bugkos ng bulaklak. Gamit naman ang isang kamay, kinuha ni Lara iyon. Tumaas din ang kamay ni Marcos para punasan ito ang luhang pumatak sa mga mata ni Lara. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi para pigilan ang emosyon. Naalala niyang ayaw na ayaw pala siya nitong nakita na umiiyak. Pero hindi naman siya umiiyak dahil nakakaramdam siya ng sakit. Umiiyak siya dahil sa saya na nararamdaman niya. Pagkatapos nun, tiritigan siya nito ng diretso sa mga mata. I know I'm not perfect, wika ni Marcos. Marami akong kagaguhan na nagawa sa buhay ko, mga pagkakamali, pero pinagsisihan ko ang lahat ng mga iyon. Gayunman, kahit na naging masama ako, maraming pagkakamali, hindi pa din naging madamot ang Panginoon sa akin. You know why? Because He gave me you, Lara. He gave me the chance to know you, to be with you, to love you unconditionally. Pagpapatuloy na wika ni Marcos habang ang mata ay nakatuon kay Lara. Marcos took a deep breath and continued talking. And I want to start a new life with you, Lara. Gusto kong magising sa umaga na ikaw ang nakikita ng mga mata ko. Gusto ko pag-uwi ko sa bahay galing sa trabaho, ikaw agad ang makikita ko. I want to spend my whole life with you. I want to grow old with you, with our children and our future grandchildren. Dagdag pa na wika ni Marcos sa seryosong boses.
Napansin din ni Lara ang pamumula ng mga mata nito sa sandaling iyon. Mukhang gusto nitong umiyak pero pinipigilan nito ang sarili. Lara? Banggit nito sa pangalan niya. Maya-maya, natutop ni Lara ang bibig sa dahan-dahang lumuhod si Marco sa harap niya. At mula sa bulsa ng suot itong pantalon, may inilabas itong isang maliit na box na kulay pula. Binuksan nito iyon at tumambad sa kanyang mata ang isang singsing at kumikinang ang isang diamond doon. "You are my wife already," sambit nito. "But I want to make things right this time. Hindi yung pinuwersa kita para pakasalan ako. Hindi yung dinadaan kita sa pananakot para magpakasal ka sa akin. Gusto ko sa pagkakataong ito, pumapayag kang pakasalan ako dahil iyon ang gusto mo. Dahil iyon ang gusto ng puso mo. At gusto ko ding maging saksi ang Diyos at ang mga mahal natin sa buhay sa pagmamahalan natin." Sa pagkakataong iyon, pumiyok ang boses ni Marcos. "Lara, my love, will you marry me again? Will you spend your whole life with me?" Tanong ni Marcos sa kanya, dahilan para magsipata ka ng mga luha sa mga mata ni Lara. Wala yatang tigil ang pagpatak noon dahil sa sayang nararamdaman ng puso niya. Saglit naman si Lara na tumitig sa mukha nito bago siya dahan-dahan na tumango. At kahit nahilam ang mukha dahil sa luha, kitang-kita niya ang kasiyahan na bumakas sa mukha nito at ang pagpatak din ng luha sa mga mata ni Marcos. Sa loob ng ilang buwan na magkasama silang dalawa, ngayon lang niya ito nakitang umiyak. Sabi nila, bakla daw ang isang lalaki kung umiiyak ito. Pero nagkamali sila. Ang totoong lalaki ay marunong umiyak. Kinuha naman ni Marcos ang singsing sa box at isinuot ito iyon sa kamay ni Lara. Saktong-sakta naman ang singsing sa daliri niya. Alam na alam talaga nito ang sukat ng daliri niya. Pagkatapos nun, tumayo si Marcos mula sa pagkakaluhod nito. "Hindi ko ipapangako, pero gagawin ko ang lahat para maging masaya ka sa piling ko. Ikaw at ang magiging anak natin. I will make you to my topless priority in life. And I will make you both happy and I will love you for the rest of my life." Sambit ni Marcos bago siya niyakap na mahigpit. Gumanti din naman si Lara ng yakap dito. "I love you." Bulong nito sa tenga niya na puno ng pagmamahal. "Mahal din kita," sambit din niya. Maya-maya kumawala sila mula sa pagkakayakap na dalawa na makarinig siya ng palakpakan. At hindi ulit napigilan ni Lara ang mga luha sa kanyang mga mata na makita ang mga magulang ni Marcos at mga magulang niya na naroon din. Mukhang kanina pa ang mga ito at nanonood sa proposal ni Marcos. Mula sa vanity mirror, ngumiti si Lara na makita niya ang Ate Lorraine niya na pumasok sa loob ng kwarto kung saan siya inayusan ng sandaling iyon. Ngayong araw ay ang special na araw para kay Lara at Marcos. It was their wedding day. Pagkatapos itong mag-propose sa kanya, matapos niyang tanggapin ang proposal nito, agad itong inayos ang lahat ng pagpapakasal nilang dalawa. Gusto sana ni Lara, kapag nanganak na siya ay saka ulit sila magpapakasal na dalawa. Pero ayaw ni Marcos. Matagal pa daw iyon at hindi na raw ito makapaghintay. He wanted to marry her again as soon as possible. At gusto din nito kapag lumabas na ang anak nila ay may basbas na silang dalawa sa simbahan. Pumayag na rin naman siya kung anong gusto nito sa bandang huli. Naisip ni Lara na may punto din ito. Gusto din niya pag nanganak siya, tapos na ang kasal nila sa simbahan. Para kapag lumaki ang anak at magkaisip, ay may papakita siyang wedding photo at wedding album nila ng daddy nito. And of course, with his power and money, naayos ito ang lahat ng kailangan nilang dalawa sa pagpapakasal sa simbahan sa loob ng isang buwan. Mula sa reception, invitation, sa simbahan at mga guests nila. At lahat ng iyon ay si Marcos ang kumilos. Very hands-on ito. Ayaw kasi nitong pakilusin dahil ayaw niya itong ma-stress at mapagod. Baka kasi makasama pa daw iyon sa magiging baby nila. Tinatanong lang siya nito kung anong gusto niya o kung approve ba sa kanya ang mga ginagawa nito. "Ate," wika naman ni Lara sa ate niya nang tuluyan itong nakalapit sa kanya. Ngumiti naman ang ate niya sa kanya. Ito ang matron of honor niya sa kasal nilang dalawa ni Marcos. Nang sabihin nga ni Lara yun kay Marcos ay agad itong pumayag. Kung ano daw ang gusto niya ay doon din daw ito. "You're beautiful," sambit nito sa kanya habang nakatitig sa kanya ang ate niya. Nginitian naman ni Lara ang ate niya sa sinabi nito. "Masaya ako para sa iyo dahil natagpuan mo ng lalaking makakasama mo habang buhay. Lalaking poprotekta sa iyo." Dagdag pa nito na nakangiti. "Salamat ate," sambit ni Lara dito.
Masaya siya para sa ate niya dahil nagbago na ito. Hindi na ito gaya ng dati na pera lang ang mahalaga. Hinawi ng ate niya ang ilang hiblan ng buhok na tumabing sa mukha niya. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil napatawad mo ko. At dahil din sa iyo, napatawad din kami ni Marcos sa mga kasalanan namin sa kanya. Ni Kim! Wika din ng ate niya. Ngumiti lang naman si Lara dito. Sa totoo lang, wala naman siyang sinabi kay Marcos na patawadin ito ang ate niya at si Kim sa ginawang pagnanakaw ng mga ito sa kumpanya. Handa naman daw ang dalawa na pagbayaran ng kasalanan ng mga ito dahil gusto daw nila na magbagong buhay na din dahil malapit na mga ito na bumuo din ang sariling pamilya. Nalaman din ni Lara na buntis din pala ang ate Lorraine niya at halos magkasabay pa silang nagbuntis. Hindi nga rin ni Lara napigilan ang mapangiti sa isiping sabay din silang mga nganak kung sakali. Mukhang magkaedad ang anak niya at ang anak nito. And she was hoping na maging best buddy ang mga anak nila. And it was Marcos' own choice to forgive him. Tinanong ni Lara ito minsan kung bakit mabilis na pinatawad nito ang dalawa. E nung umpisa pa lang, grabe ang galit na naramdaman nito sa dalawa. Pero sinagot siya nito na ayaw na daw nitong magalit. Ayaw na raw nitong maghiganti. At tumatak daw sa isip nito ang sinabi ng mama niya nung panahong humingi ito ng tawad sa ginagawa nito sa kanya. Naisip nito na tama ang mama niya sa sinabi nitong hindi maganda ang magtanim ng galit sa puso dahil hindi ka daw magiging masaya kung puro poot ang laman ng puso mo. Wala daw magandang kahihinatnan kung paiiraring daw nito ang galit katulad ng nangyari dito. Muntik na daw mawala siya sa piling nito at dapat din daw matutong magpatawad dahil Diyos nga ay marunong magpatawad, sila pa daw kaya? At gusto rin daw ni Marcos na bayaw na silimot ang nakaraan at magsimula ng bagong buhay. Ang importante daw ay nagsisisi ang dalawa sa mga ginawa nito. Natinanggap na mali ang ginawa ng mga ito kay Marcos. At binalik na din ng ate at ni Kim ang perang kinuha ng mga ito sa kumpanya ni Marcos. Naisip din ng dalawa na ayaw palakihin ng mga ito ang magiging anak sa perang hindi pinaghirapan ng mga ito. At dahil doon ay mas lalo nilarang minahal si Marcos. At proud na proud siya dito. At alam niyang paglaki ng anak nilang dalawa ay magiging proud din ito sa dad rin to. Maya-maya ay nakarinig sila ng katok mula sa labas ng kwarto na kinaroroonan nila. Bumukas iyon at sumilip ang mama niya. Sa likod nito ay ang papa niya. Pumasok ang mga ito sa loob. Oras na, Lara! Wika ng mama niya sa kanya. Nasa simbahan na daw si Marcos. Dagdag pa na informan ito. Ah! Sambit naman ni Lara. Pagkatapos nun, tumayo siya mula sa pagkakaupo niya. Napatingin naman siya sa papa niya na makita niya natitig na titig ito sa kanya. Kita rin niya ang pamumula ng mga mata nito. Pa! Sambit ni Lara dito. Napakurap-kurap naman ito ng mga mata. Mukhang pinipigilan ito ang mapaiyak sa sandaling iyon. Ngumiti ito at umabot hanggang sa mata ang ngiti ng papa niya. Alam ni Lara na masaya ang papa niya. Alam naman kasi niya na isa iyon sa mga pangarap ng magulang sa mga anak ng mga ito. Ang makita ang anak na lumagay sa tahimik ang buhay kasamang lalaking minamahal. Tara na! Yakag niya sa kanya. Nakangiting tumango naman siya. Inayos naman ng ate Lorraine niya ang wedding gown na suot niya na mag-umpisa siyang maglakad. Ang suot ni Lara ay wedding gown na design ng pinsan ni Marcos na si Sassy. Off-shoulder iyon at mahaba ang tali at punong-punong iyon ng Swarovski. Sabay-sabay na silang apat na lumabas ng kwarto para pumunta sa simbahan. Kasama naman niya sa kotse ang papa at ang mama niya. Si ate naman ay nasa kabilang kotse kasama si Kim. Hindi naman nagtagal, nakarating na rin sila sa simbahan. At hindi maiwasan ni Lara ang makaramdam ng kaba sa sandaling iyon, lalo na nung malapit na mag-umpisa ang seremonya. Nagpakawala si Lara ng malalim na buntong hininga nang senyasan siya ng wedding coordinator nila na mag-uumpisa na siyang maglakad. Kasabay ng pagpainan lang ng kantang Beautiful in White sa loob ng simbahan ay nagsimula na rin si Lara na maglakad. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white.
And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Kinagat ni Lara ang ibabang labi niya na makita niya ang kanyang groom na gwapong-gwapo sa suot itong tuxedo habang ang tingin ay nakatingin sa kanya. Halos hindi man lang ito kumurap habang nakatingin ito sa kanya. Kinagat naman ni Lara ang ibabang labi para pigilan ang emosyon sa sandaling iyon. Nag-uumapaw ang saya na nararamdaman ng puso niya. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word. Maya-maya, sinalubong si Lara ng mama at ang papa niya. Ngilitian niya mga ito nang hawakan niya ang mga magulang sa braso at sabay silang tatlo na naglakad palapit sa harap ng altar kung saan naghihintay si Marcos. Kung ang mga magulang ay pangarap ang makita ang anak na lumalagay sa tahimik, pangarap din ng isang anak na ang mga magulang ang maghatid sa harap ng altar. Isa din iyon sa pangarap ni Lara, ang ihatid siya ng mga magulang sa lalaking mahal. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Maya-maya, tuluyan na silang nakalapit sa harap ng altar. Binitawan naman siya ng mga magulang niya na magbana si Marcos sa mga ito. Alagaan mong mabuti ang anak namin, Marcos. Mahalin mo siya higit pa sa buhay mo. Wika ng papa niya dito. Ngumiti naman si Marcos sa papa niya. Kahit hindi niyo po sabihin sa akin, yun po ang gagawin ko, papa. I will love and protect Lara and our child with all cost. Pangako ni Marcos sa papa niya. Ngumiti lang din ang papa niya. Nagmano din naman si Lara sa magulang ni Marcos. Pagkatapos nun, binigay ng papa niya ang kamay niya kay Marcos. Naramdaman naman ni Lara ang malamig nitong kamay nang hawakan niya iyon. Mukhang hindi lamang siya ang nakakaramdam ng kaba sa sandaling iyon. Pati ito. Pinisil niya ang kamay nito dahilan para tumitig ito sa mga mata niya. Masuyo niya itong initian. Saglit naman itong napatitig sa kanya hanggang sa ngumiti din ito. I love you, Marcos. Sambit ni Lara dito. His eyes were full of love and happiness right now. I love you too, Lara. Sambit din ito na puno ng pagmamahal. At noong araw na yun, saksi ang pari, ang Panginoon at ang mga mahal nila sa buhay na naroon mismo sa simbahan sa muli nilang pag-iibigan na dalawa ni Marcos. At nangako sila sa harap ng marami na mamahalin nila ang isa't isa. At walang problema ang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng kasal na Marcos at Lara, nagsama sila ng puno ng pagmamahal. Araw-araw ramdam na ramdam ni Lara ang pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa, ang pag-aalaga nito sa kanya, at wala na siyang mahihiling pa. Buong-buo ang pagmamahal nila sa isa't isa, at mas lalo pa yung tumibay nang isilang ni Lara ang kanilang munting anghel na babae, na pinalangan na niyang Clara Mondragon. I love you, Lara. Salamat dahil ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng buo at masayang pamilya. Dahil sa inyo ni Clara, pakiramdam ko, nabuo ko ang sarili ko, nang dahil sa iyo. Puno ng pagmamahal na sabi ni Marcos, sabay yakap at dampi ng halik sa labi ni Lara. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pagmamahalan ni Marcos at Lara. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod ko pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!